Juliana Mendez, a loving single mom to her 10-year-old daughter, Francine, got pregnant accidentally when she was 17 by her ex-boyfriend, Jason. When she told him about her being pregnant, he quickly broke up with her and left the country and never helped her with her child. She was disowned by her own parents when they found out about her pregnancy and learned to be independent at such a young age for her baby. Lived in a small apartment with her ex-best friend that embarrassed her in its birthday party. While looking in the employment section of the newspaper, the job vacancy for a secretarial position was what interested her. Secretarial position in Monteverde Corporation, the most successful company around the globe and has 1,000 branches worldwide. The unbeatable company, everyone says, because of its strong connections worldwide. She passed the initial interview and the assessment, but will she be able to pass the final interview with the CEO? Ethan Maxwell Monteverde, the oozing hot and handsome CEO of Monteverde Corporation that every girl is drooling for and every guy's insecurity. Will Juliana be able to pass in the company, or will she also pass in his heart? Will she be able to change the Playboy CEO? What will happen if Maxwell found out that Juliana has a 10-year-old daughter? Will he kick her out of his life, or will he father the child that's not his? Han? Halos hindi ko alam ang sasabihin ko kay Jason. Nandito kami sa park na tinatambayan namin lagi after school. Nasa first year college ako at Jason naman nasa third year college na. Varsity siya ng tennis dito sa school namin. Kanina pang nanlalamig ang kamay ko dahil hindi ko alam. Paano ko sasabihin sa kanya ang sinabi ng doktor kanina sa akin? What is it, hon? Gusto mo na bang umuwi? Umayos ako ng upo at hinarap ko siya. Huminga ako ng malalim bago ko sinalubong ang mga tingin niya. Buntis ako. 3 weeks. Harata ang gulat sa mukha niya pero wala akong makitang saya, ni katiting man lang. It is pure shock and disappointment. Shit, hindi magandang biro yan, Juliana. I am not joking, Jason. Galing ako sa doktor kanina katulad ng gusto mo. Magpa-check up ako sa OB para makapag-take ako ng pills. Kaso lumabas na positive ang pregnancy tests ko. Paliwanag ko habang nakayoko. Hinahayaang tumulo mga luha ko. Shit, Juliana. Alam mo bang papatayin tayo pareho ng magulang natin? Lalo na ng magulang ko. Alam mong polis ang tatay ko, papatayin ako ni Papa. Sorry, pareho naman natin ginusto eh. Ang gusto ko, ligaya, hindi responsibilidad, Juliana. Ipalaglag mo yan kung ayaw mo maghiwalay tayo, buwisit sa buhay. He said and left me sitting here on the grass. I just cried hanggang sa kumalma ko. Sorry, baby. Don't worry, mamahalin ka ni Mommy, ha? Baka nagulat lang si Daddy mo. Pag-ausap ko sa 3 linggo kong tiyan. Pag-uwi ko sa bahay, dumiretso ako ng kwarto at nagpahinga. Kinabukasan, kakausapin ko sana ulit sa Jason. Ang kaso nakita ko may kahilikan siya sa may gym na isang cheerleader. Jason? Gulat na saad ko sa nakikita ko. They are making out. Layas, tapos na tayo, kadiri ka. Sabi niya at inakbay ng babaeng naka-make out nga nito at nainiwan ako dito. I was once again left alone and crying. Alam ko ang masama sa buntis ang umiyak, pero ito lang way ko para ilabas yung sakit. Pagkatapos ng klase ko, naglakad na lang ako pa uwi. Gusto ko muna mag-isip-isip. Gusto ko munang mapag-isa. Iniisip ko rin paano ko sasabihin sa magulang ko na buntis ako. Tama si Jason. Papatayin kaming pareho ng magulang namin. Sobra ako nahihiya. Lalo kay kuya dahil siya nagpapaaral sa akin. Tapos ganito lang ang mangyayari. Pagka-uwi ko ng bahay, isang malutong na sampal ang agad na sumalubong sa akin. Gulat kong tinignan ng tatay ko. Nasampal ang sinilumong sa akin. Kitang-kita kong galit sa mga mukha nila. Namumula sila sa galit. Pa, wag na mo akong tatawaging papa. Wala akong anak na disgrasyada. Juliana naman, yan bang isusukli mo sa kuya mo na naghihirap magtrabaho sa abroad para lang matustusan ang pag-aaral mo? Napakawalang kwenta mong bata ka. Paano nila nalaman? Hindi na mahalaga kung paano namin nalaman. Bullshit kang bata ka. Wala ka nang binigay sa amin kundi problema. Problema! Pati kuya mo nagpapakahirap sa abroad, binigyan mo ng problema? Ayan ang mga gamit mo. Lumayas ka sa pamamahay na to, nakakahiya kang bata ka. Bakit ka ba namin naging anak? Kahihiyan ka sa pamilya natin. Simula ngayon, buhay mo yung nasa sinapupunan mong mag-isa. Huwag na huwag ka magpapakita sa bahay na to kahit kailan. Lumayas ka. Wala kaming anak na disgrasyada. Halos sipain na nila ako palabas ng bahay. Nakakaya sa mga kapitbahay dahil naging sentro ang pamilya namin ng chismisan dahil sa kahiyang dinala ko. Ang pagbubuntis ko. Nang pagsaraduhan nila ako ng pintuan at gate ng bahay namin, sakto naman duma ng isa kong kaklase na si Maddie.
Juliana, oh my gosh, what happened to you? Ilak ako ng iyak habang pinupulot ang mga damit kong nagkalat dahil binato ni Papa ang bag ko dito sa kalsada. Anak, kapit lang ha. Kaya niya ni Mommy to. Ikaw na lang ang lakas ko. Did your parents disown you? Oh my gosh, do you wanna come with me? Hindi na, Maddie. Ayoko makaabala pa ng ibang tao. I'm alone in my apartment. You can stay there. I don't know if the chismis in school is true, but I want you and your baby safe. But is a school? Sino nagpapakalat? Jason, I just heard it when someone asked bakit kayo nag-break and he said, you're pregnant with another guy? Natahimik ako dahil sa kasinungalingan ni Jason. Siya tong nakabuntis sa akin, tas ako ang gagawing malandi at sisiraan. Wala akong ibang choice kundi ang sumama kay Maddie. Wala naman ako ibang tutuluyan at siya ang nagmamagandang loob. Nakapag-desisyon din akong mag-drop na lang since wala naman ako makukuhang tuition dahil panigurado susuluhin na magulang kong pera na pinapadala ni Kuya dahil nga wala naman na silang pag-aaralin. Ilang buwan na rin akong naninirahan kay Maddie. Ako na lang gumagawa ng gawaing bahay sa apartment niya. Di naman niya ako pinapahirapan. Sinusuklian ko rin ang kabaitan niya. Nag-try ako maghanap ng trabaho at napasok sa isang fast food restaurant. Napag-alaman ko rin nag-migrate na sa US Jason. Talagang tinakbuhan na ako ng gago. Noong nasa 7 months ng son ko, bigla ako nakareceive ng tawag galing kay Kuya. Biglang nalamig ang kamay ko. Kinakaba ang sinagot ng tawag. Hindi pa ba sapat ang ginawa ni Maddie ngayong araw? Lord, I don't need someone's anger tonight. I've had enough. Akala ko totoong mabait si Maddie. Naghihintay lang pala siya ng kaarawan niya para ibalita sa mga kabatch naming buntis ako at ipakita ang video ng mga magulang kong tinataboy ako palabas ng bahay at ang paglinis ko ng apartment niya. Ginamit lang pala niya ako para ibully sa huli. I can still hear the people's laugh back in their house. People calling me disgrasyada at pinagtatawanan ako na walang mararating sa buhay. Kuya, kinakabahan kong pagsagot. Juliana Mendez, bakit di mo sinabi sa akin? Para akong binuhusan ng tubig na may yelo sa tanong ni Kuya. Ang alin? Na magkakaroon na ako ng pamangkin. Nalaman ko pa kay Diana. Bumisita ro sila mama doon at sinabing tinaboy ka nila dahil buntis ka. Nasaan ka? Sino nag-aalaga sa'yo? Kamusta ang pamangkin ko? Kuya, sorry. Alam ko naman eh. I'm such a big disappointment. Yan ang huwag mong iisipin. Disappointment ka para kay mama at papa? So be it, but not for me. You're still my baby sister. Ang kinaka-disappoint namin ni Diana, bakit di mo sinabi sa amin? Eh di sana kay Diana ko pinadala yung tuition mo. Eh di sana hindi mo kailangan mag-drop out. Nasaan ka? Ipapasundo kita kay Diana. Doon ka muna sa kanya makikituloy. Ayoko kuya, baka malaman nila mama. No, no one will know. Diana will protect you and hide you from our parents hanggang sa umuwi ako. Kaya ba sis? 2 years. Will you wait for kuya after 2 years? Kukunin kita pagka-uwi ko dyan. Kuya, Juliana, tell me where you are. Ipapasundo kita agad sa ate Diana mo. Eh, hindi ko alam. Open the GPS of your phone. Juliana, nag-aalala ako sa'yo. Pati na sa pamangkin ko. Mamaya kung ano pang mangyari sa inyo eh. Lagi naman pong open yung GPS ko. I have messaged Diana. Sa sunod ang gusto ko, si Kuya ang una makakaalam. Ako na lang pamilya mo at hinding-hindi ko kayo tatalikuran. Proud ako sa'yo kasi pinili mong buhay sa sinapupunan mo. Imbis na ipalaglag yan. Nakaka-proud ka sa part na, yun sis, proud ako sa'yo, okay? Lagi mong tatandaan yan. Ako na ang susustento sa inyo ng anak mo. Kami ni Diana ang aalalay sa'yo, kami ang pamilya mo. Tayong tatlo lang magpipinsang buo, tayong magtutulungan, okay? Sorry talaga, kuya. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak pa rin ako habang hinihimas ang tiyan kong malaki na. Having a blessing is not something to be sorry about, okay? Basta nandito kami ni Diana para sa'yo at sa pamangkin namin. Opo, mahal na mahal ka ni Kuya Juliana. Salamat sa lahat-lahat, Kuya. Babawi po ako. Don't say that. Be healthy and strong for your baby. Pambawi mo na yun sa akin. I will always be here. Tell me if Diana is there, she's around your area na daw. Bigla ako nakakita ng ilaw na sasakyan. May babaeng tumatakbo papunta sa akin. Insan! Ate Diana is here na, kuya. Oh my gosh, ang pretty mong preggy. Sana all. Sabi niya, kaya kahit papaano, napangiti na ako. Kalog si Ate Diana, and she can lighten your mood. Diana, ikaw nang bahala kay Juliana, ha? Ingatan mo, kundi papalitan mong baby niya. Gago ka talaga, kuya. Wala kang jowa, eh. Iingatan ko sila, wala akong pamalit.
The phone call end at sinamahan ako ni Ate Diana. Kunin ang mga gamit ko sa apartment ni Maddie. Umuwi kami sa bahay nila. Sinilubong kami nila Tita Emily at Tita Joseph. Oh my gosh, iha. Tita, Tito, sorry po. Alam ko po pati kayo disappointed sa akin. Huwag mong sasabihin yan. Your parents doesn't know any of your struggles. We will help you, iha. We're family. Yun ang nakaka-disappoint. The way they disown you, their only daughter. I am disappointed at my sister, pero ikaw, blessing ka and the kid in your womb is a blessing to all of us, okay? Smile na, Juliana. Masama sa buntis ang umiiyak. Kung ayaw ng papa mo maging lolo ng baby mo, aba, willing akong ispoil ng first apo ko. Sabi ni Tito Joseph, kaya napangiti ako. They welcome me in their house at pinagpahinga sa isang room na prinipare nila para sa akin. At kapag bibisita sila mama at papa, nilalabas ako ni Ate Diana, dinadala sa mall or sa kondo niya. Kuya went home when he heard na kabawanan ko na. Nag-leave siya for 2 months at doon umuwi kina Tito Joseph para mabantayan ako. And he's even with me while I was giving birth to my baby girl. Hindi siya nagpakita sa parents namin. Wala silang alam na nandito si Kuya sa Pinas for 2 months. Kapag bibisita sila, pumupunta kami ni Kuya sa kondo niya. Doon magpapalipas at nilalaro ang anak ko. Nang bumalik siya sa US, si Titi Emily, Tito Joseph at Ate Diana ang nagsilbing pamilya namin ng anak ko, si Francine. Mommy! Francine, nagpapahinga po si Lolo at Lola sa kwarto. Bakit ang lakas ng boses mo, anak? Lumapit ako sa 10 taong gulang kong anak na si Francine. Nandito kasi siya sa sala, gumagawa ng assignments niya habang kumakain ng cookies na binake ni Tita Emily. Eh kasi nag-call si Tito sa phone mo, tapos ako kinausap niya kasi you're washing the dishes po. Ano sabi ni Tito? Uuwi na raw po siya, di na siya mag-extend sa US, tapos we will leave with Tito na daw po, Mommy. Yung sinabi ni Kuya noon na 2 years, hindi na sunod yon dahil pinag-extend siya ng company niya. He also extended kasi sabi niya na sumaayos naman daw kami mag-ina at gusto niyang makaipon para sa pag-aaral ko ulit at ni Francine. Sabi ko naman kahit si Francine na lang at magtatrabaho din ako ulit. Pinatigil nila ako sa pagtatrabaho. Sila ang nagsusustento sa aming mag-ina. Pati mga gamit ni Francine ng baby pa siya hanggang ngayon. Sila Tita Emily, Tita Joseph, Ate Diana at Kuya ang bumibili. Alagaan ko lang daw ng mabuti si Francine, pambayad na raw yun sa kanila. Namatay na rin ang magulang namin ni Kuya nung kinder si Francine. Nang hingi ako ng tawad ang kaso, dinala nila hanggang sa kabilang buhay yung galit nila sa akin. Pero lagi ko silang dinadalaw at pinagdarasal. Pinakilala ko rin sila bilang lolo at lola kay Francine. Magmula 5 years old si Francine, nagsimula na rin siyang magtanong about sa daddy niya. Hindi ko siya masagot noon dahil ayokong saktan siya. Pero nung mag 10 years old siya, nagpromise ako sa kanya na sasabihin ko na yung totoo sa kanya. Umiyak siya pero sandali lang at buti na intindihan niya yung nangyari sa akin. Sabi nga nila, Tita, maharita mong anak ko si Francine dahil kamukhang kamukha ko at manang mana sa akin. Buti raw ako naging kamukha at kaugali. Baka naman kung ano-ano na naman ang pinapabili mong pasalubong kay Tito. Hindi po, Mommy. Kasi po sabi mo hindi dito mag-ipon kasi para sa duties ko. Sabi niya habang kumakain ng cookies. Very good naman ang baby girl. Tapos ka na ba sa assignments mo? Opo, Mommy. Papacheck ko po ko sa'yo kasi kapag sinabi mong tama, edi perfect yung assignments ko. She grew up na malaki ang tiwala sa akin. Kahit sinabi ko sa kanyang di ako nakatapos sa pag-aaral, parang wala lang sa kanya at sa akin pa rin pinapacheck yung mga assignments niya. Kasi kung matalino daw siya, meaning daw, matalino rin ako kasi akong mommy niya. Napakaswerte ko na siya ang anak ko dahil super thoughtful niya. At never niyang kinahiya na ako yung mommy niya. Kaya lalong gusto kong bumalik sa pagtatrabaho. Para mas nalo siya maging proud sa akin, ako nagtataguyod sa kanya. Si Kuya naman, nagtayo sila ni Ate Diana ng business dahil mahilig sila pareho sa kape, kaya nagtayo sila ng coffee shop. Tumutulong si Tita Emily sa pagbe-bake ng mga pastries. Si Ate Diana ang namamahala sa coffee shop na yon. Minsan, sinasama niya si Francine. Kapag walang pasok ito, tumutulong din ako kapag weekends. Wow, ang galing naman ng baby ni Mommy. Tama lahat ng answers mo. Dahil dyan, gusto mo pumunta ng coffee shop? Opo, Mommy. Please. Ligpit mo na yung mga gamit mo. Ilagay mo na yan sa bag mo, ha? Magbibihis lang po si Mommy. Okay, Mommy. Sabi niya at nagsimulang nagbitin na yung mga gamit niya. At ako na may pumunta sa kwarto namin at nagbihis. Wala naman siyang pasok bukas, eh. Pinapagawa ko lang sa kanyang assignments niya kaagad para ma-enjoy niyang weekends niya. Nagbihis ako ng simpleng pantalon at shirt, sneaker na white para komportabling gumalaw-galaw at makatulong sa coffee shop.
Oh, narinig namin ang excited na baby. Opo, niyaya ko po kasing pumunta sa coffee shop. Kaya pala excited na excited tulungan si mommy mag-cashier. Yes po, kasi ang galing-galing ni mommy magpipindot. Lola, wow, sige na, ingat kayo. Umalis na kami ni Francine at pumunta sa coffee shop. Agad niyang binati yung mga empleyadong nandito at magilo din nila siyang binati. Nakakarinig ako na masayang pretty baby. Tita! Tumakbo siya at yumakap kay Ate Diana nung lumabas to sa office niya. Tutulong ka ulit kay mommy mag-cashier? Opo, tapos na kasi yung assignments ko eh. Very good naman ang baby girl namin. Sige na, huwag pasaway kay mommy ha. Opo, she said at nag-proceed na kami sa cashier. Habang nasa cashier, chinichika lang ako ni Ate Diana tungkol sa isang customer daw na gusto niya ng sabunutan kanina dahil sinigawa na walang dahilan yung nag-cashier kanina. Ate, gusto ko bumalik sa pagtatrabaho. Work ka, mommy? Opo. Dito sa shop, nag-work ka naman dito ah. Hindi, I mean, oo, tumutulong ako dito pero kanina kasi nagbabasa ako ng journal ni Tito Joseph. Nakita ko may hiring sa Monteverde Corporation. Gusto ko i-try mag-apply ng secretary. Alam mo na, kilalang kumpanya yon. Baka sakaling malaki ang sweldo. Ikaw bahala. Okay naman sa akin kahit ano. Kahit nga hindi ka mag-work, that's fine. Pero sabihin mo muna kay Kuya, Levy, baka mamaya mag-hysterical na naman yon. Yeah, I plan to tell him naman. May updated resume ka ba? If meron, pwede kang matulungan ni Calvin. Calvin is her husband. Wala silang anak dahil baog si Kuya Calvin because of an accident years ago. Di pa sila magkakilala kaya naging fur parents na lang sila. Nag-aalaga sila ng tatlong aso na tinuturing nilang mga anak nila. Sobrang bait din ni Kuya Calvin. Niregaluhan niya nga ng aso si Francine noon. Kaso doon rin namin pinaalaga sa kanila kasi nag-aalala ako baka mamatay. Hindi pa ready si Francine noon mag-alaga ng aso nung nasa 5 to 6 siya. Kahit ipasa na lang niya sa HR ate, ayoko namang makapasok dahil may backer ako. Sige, basta isend mo sa kanya. Sige po, meron naman akong updated kasi in-update ko yun kagabi. Tawagan mo muna si Kuya Levy mamaya bago mo isend ha. Baka mamaya hindi ka payagan ni Kuya eh. Opo, sabi ko at pinunch yung binili ng customer na dumating. Hi, welcome to Happy Hour Cafe. Magilo na ba at ni Francine sa customer habang nakaupo siya sa high stool? You have such a cute assistant, anak mo? Yes po, hyper lang po talaga siya. She's beautiful, like you. Hi, little girl, ang ganda-ganda mo naman. Opo, kasi maganda po ang mommy ko. That's true though. Sinabi niya na ang order na medyo may edad na ginang at pinunch ko yun lahat. What's your name? My name is Francine Mendez po. Ikaw po? Anak, I warned. No, that's fine. Nakaka-enjoy siyang kausap. I am Tiffany Claire Monteverde. It's nice meeting you, Francine. It's nice meeting you rin po, ma'am Tiffany. I hope to see you next time. Okay po. Basta po ipapromise mo po na babalik-balik po tayo dito, ha? Of course. I will surely come back just to chat with you and see your beautiful face. I'll go now. See you next time. See you. Ingat po. Thank you. And you too. Nang matapos ang ilang oras sa shift ko sa coffee shop, umuwi na rin kami ni Francine. Puisit ka talaga, kuya. Bakit di ka nagsabi ngayon ka pala uuwi? May surprise bang sinasabi? Eh kahit na, eh di sana sinundo ka namin ni Francine sa airport. Okay na yan no? Babalik pa ako ng airport tas tatawagan ko kayo. Tapos susunduin niyo ako? Si kuya, biudo siya. Nakapangasawa siya ng Amerikana sa US. After a year nung namatay ang parents namin, kinuna niya kami ni Francine ng passport at visa para umaten sa kasal niya. The reason why they got married early is because his wife has leukemia. 3 years silang magjowa, tapos nung 3rd year nila, doon nila nalaman dahil nag-collapse daw siya. Tapos nag-propose siya, nagplano ng madali ang kasal dahil may taning ng buhay. Nag-rest siya ng 3 months sa trabaho, umuwi dito at bumalik din doon para magpatuloy, kaya hindi na siya nag-asawa ulit. Anyways, kamusta yung ina-applyan mo? Naghihintay pa ako ng tawag kung po-proceed ako sa initial interview. Kahapon lang naman ako nag-assessment eh. Sure ka, kaya mo mag-work ha? Hindi ako pumayag para lang umiyak ka dahil sa hirap ng trabaho. Gusto ko rin makaipon para kay Francine. Gusto kong maibigay yung mga gusto niya dahil anak ko siya. Oo na. Kaya ko naman ibigay ang pangailangan niyo eh. Kahit na, kuya. Pero dapat magtira ka pa rin para sa sarili mo. Oo na po, bunso. Tito, napalingon kami sa sumigaw galing sa kabilang kalsada. May school bus kasi si Francine, kasama yun sa binabayaran ng tuition nila sa school.
Tumingin siya ng kaliwa at kanan, tsaka tumakbo papunta sa amin, yumakap sa tito niya. Kamusta ang baby princess ni tito? Okay na okay po, namiss kita tito, she excitedly said. Kahit wala siyang tatay, naging masaya pa rin si Francine dahil andyan si kuya at tito Joseph na tumayong ama sa kanya at inispoil siya. Mommy, namiss din po kita. Ang tagal-tagal na school bus kanina, gusto ko nang umuwi tapos ihaga ni kiss ikaw. Sure ka? Eh kay tito ka nga unang yumakap eh. Eh kasi hindi ko po alam na dumating si tito eh. Mommy, I got a perfect po sa exam namin kanina. Wow, talaga? Ang galing-galing talaga ng baby ko. Sabi ko at tinalikan siya sa labi. Even just the 5 over 5 sa mga quizzes niya, I always compliment her for her to feel that I am proud of her. Kahit kaya hindi siya perfect, pinaparamdam kong proud ako sa kanya. I don't want to pressure her to the point na hindi niya na na-enjoy ang childhood niya at pag-aaral. Unlike before, my parents always compare me to kuya, na si kuya matalino at madaming medals, tapos laging pambato ng mga quiz bee sa school and graduated magna cum laude. Samantalang ako, I was never seen. I had more medals than kuya when I was studying. I even won lots of quiz bees before. I was a valedictorian elementary and high school, and I'm always praised by my teachers before, pero hindi nila alam yon, kasi they never attended any quiz bee na sasalihan ko. They never attended my graduation. Si Tita Emily at Tita Joseph ang laging magulang dumarating sa akin, and they never saw my medals. Pero yung mga medals ko nakadisplay dito sa bahay nila tita. Kaya nung malaman kong babae ang anak ko, pinangako ko sa sarili kong never ako magiging katulad nila mama. Hayaan ko mag-enjoy at mag-explore ng anak ko at susuportan ko siya sa kahit anong gusto niya. And I promise to protect her even if it means sacrificing my own life for her. At dahil dyan, ipagluluto ka ni mommy ng kahit anong gusto mong ulam. Talaga po, mommy? Promise? Gusto ko kaldereta. Your wish is mommy's command. Tara na sa loob para makapagpalit ka na, tapos makapagmerienda ka. Bubukod na sana kami before. Doon na sana kami papatere ni kuya sa kondo niya, kaso umiyak si Tita Emily. Kasi nga nag-move out na si Ate Diana at naaaliw sila kay Francine. Kaya pinakausap na wag nang umalis. Kaya pati si kuya dito na tumitira. Sila Ate Diana naman dito nagsistay minsan. Ayaw kaming paalisan ni Tita Emily kasi nga naman sa kanila lumaki si Francine. Kaya ayaw nila kaming pakawalan. Utang na loob na rin kaya sinabi ko kay kuyang wag munang umalis dito. Kasi si tita at tito yung napakamagulang sa akin. Lalo na nung pinanganak ko si Francine at bumalik si kuya sa US after niya magbihis sa kwarto namin. Inayaan namin siyang gumawa ng assignments at walang ni isang umistorbo sa kanya. Tapos na po! She announced kaya't napatingin kami sa kanya. Ganyan siya. Kapag tapos na siyang gumawa ng assignments, ina-announce niya. Meaning po pwede na siyang maglaro. Tapos na ang assignments mo? Opo, Lolo. Tara, sama ka kay Lolo. Maglalakad-lakad si Lolo. Okay po. Mommy, check mo po ang gawa ko? Opo, anak. Lagay mo lang dyan. Tapusin lang ni Mommy niluluto ko. Huwag magtuturo, ah. Ayaan mo na, Juliana. Pabili ka kay Lolo ng gusto mo. May dalang pera yan si Lolo. Aba, syempre naman. Hindi pwedeng iyain Lolo si baby Francine kapag walang pera. Alis muna kami, ha. Maglalakad-lakad lang. Ingat po, tito. Francine, baby, behave ka kay Lolo po, ah. Yes, mommy. Sabi niya at nagsuot ng tsinelas panlabas. Humawak sa kamay ng lolo niya. Sakto naman paglabas nila, biglang nag-ring ang phone ko. Sige na, sagutin mo na. Ako na magbabantay dito. Sabi ni tita, kaya't sinagot ko yung tawag. Hello? Hi, I'm looking for Miss Juliana Mendez. Speaking, sino po sila? Hi, ma'am. This is Ruby from Monteverde Corporation. I called regarding the result of your assessment. Ay, yes po. May problema po ba? Nothing, ma'am. I called to inform you that you passed the assessment, which is the first step of your application. I would like to congratulate you because you will proceed on your initial interview. Will you be able tomorrow at 10 a.m.? Yes po, available po. Cool. You will have your initial interview tomorrow at 10 a.m. here at Monteverde Corporation. Just bring valid IDs, wear corporate attire, and bring ballpen in your updated resume. Proceed to the 15th floor and look for Mr. Daniel Santos. Alright, thank you so much po. No worries, do you have any other question? None po. Okay, have a great day, ma'am. After ng phone call, nga pangiti akong bigla. Oh, sinong tumawag? Ngiti-ngiti kita dyan. Nakapasa ako sa assessment. Initial interview ko bukas 10 a.m. Sana makapasa. Nice! Good luck, sis. For sure makukuha mo yan. Sana nga.
Tapusin ko lang niluluto ko tapos ipe-prepare ko yung kailangan ko bukas. Bumalik ako ng kusina, sinabi kay tita yung magandang balita. Tinawagan pa niya si Ate Diana para makausap si Kuya Calvin at bibigyan ako ng tips para sa interview ko bukas. Salamat ng marami, Kuya. Walang anuman. Good luck bukas, ha? Huwag kang kakabahan. Mabait si Sir Daniel. Kuwela yon, baka makapagkwentuhan lang yun sa'yo. Sige po, salamat ulit. Pagkarating nila tito, nagreklaman agad ng anak ko na nagugutom na kahit nagmerienda naman daw sila ni tito. Mukha ka talagang kaldereta, sabi ni kuya at pinisil ang ilong niya. Naghain na kami ni tita. Kinuhaan ko rin ng pagkain si Francine. Pagkatapos namin kumain, si kuya nagpresenta na maghugas para makapagpahinga na daw kami. Baby ko? Tawag ko kay Francine habang nagsusuklay siya. Yes po, mommy? Bukas po may interview si mommy sa ina-applyan kong work. Di ba nag-usap na tayo na nag-work na si mommy? Yes po, mommy. Behave po ako sa coffee shop tomorrow po. Promise. Tapos doon kita iwa-wait. Wala kasi silang pasok bukas. Dahil may 3-day seminar ang mga teachers nila. Very good talaga. Ang baby, kung ano mag-work si mommy. Pupunta agad si mommy ng coffee shop after the interview ko po, ah. Okay lang ba talaga sa'yo na mag-work ako? Opo, para po mabili mo rin yung mga gusto mo po. Gusto ni Francine, masaya si mommy. If working will make you happy, okay lang po kay Francine. Thank you, baby ko, ha? I love you. I love you the most in the world, mommy. You're the best mommy in the whole world, she said and hugged me. Ako na nagsuklay ng buhok niya at natulog na kaming dalawa. Napatingala ako sa napakataas na building nito, Monteverde Corporation. Huminga ako ng malalim. Naglakad papasok sa loob ng may ngiti sa labi. Dumiretso ako sa information desk para makahingi ng visitor's pass. Proceed ka na lang sa 15th floor, ma'am. Thank you, sabi ko at gumiti. Napansin ko nakatingin sa akin yung mga lalaki doon sa information desk. May mali ba sa ayos ko? Nang makarating ako sa 15th floor, dumiretso ako sa CR na pambabae. Nakita ko, tinignan na sarili ko sa salamin. Ayos naman mukha ko, ah. Bakit ganun sila makatingin? Paglabas ko ng CR, may mga nakasalubong akong lalaki. Nakatingin din sila sa akin. Ano ba meron? Nakakatawa ba ang suot ko? Presentable naman ang suot ko, ah. Hindi naman revealing ang damit ko. Decente naman ang damit ko. Hi ma'am, how may I help you? Hi, I'm looking for Mr. Daniel Santos para po sa initial interview. Name po? Juliana Mendez. This way po, follow me. Sabi niya at ginaida ko papunta sa isang conference room. Have a seat po muna. I will call Mr. Santos lang po. Thank you, I said and smiled. Umupo ako at nilibot ang mata ko sa kwarto namin ni Francine. Napatayo ako nang bumukas ang pintuan. May pumasok na isang lalaki. Miss Mendez? Yes po, sir. Have a seat, he said at giniyan na ako para mo po. I have read your resume. You have no experience in secretarial position? None, sir. What made you apply as a secretary here in Monteverde Corporation? Not that I'm belittling your credentials, but I just want to know your reason. I was a server in a fast food chain before, and I think it was obvious in my resume that I did not finish college. I want to challenge myself to a new role, and I happened to see the advertisement in the newspaper about the vacancy of secretarial position here in Monteverde Corporation. I may not have any experience, but I'm a fast learner and willing to work hard to be deserving for that role. I like your reason, ha? You want to challenge yourself. Ngayon ako nakarinig na nag-apply na secretary because they wanted to challenge themselves. Yung iba kasi, they take secretary as a very lowly role. Wala naman po kasi ako'y pagmamanaki para malitin ang kahit anong role sa isang trabaho. But may I know the reason kung bakit di ka nakatapos ng college? Ang ganda kasi ng background mo eh. You are a valedictorian that describes how smart you are. And as per your assessment, you got 50 over 50, while the others only got 40 to 45. Family problem po. As much as possible, I don't want people to know na may anak ako. Not because kinakahiya ko yon, but because I don't want how the society works. I don't want Francine's world to be toxic like how it was to me. Kung kailan ko itago ang anak ko sa mundo just for her to have a peaceful life, I will do it. Oh, I see. Alright. Can you wait for 10 to 15 minutes while I review your application? I'll be back para sabihin ko sa'yo kung uuwi ka or you will proceed to the final interview. Yes, sir, I said and smiled. After 15 minutes, bumalik nga siya at may hawak na ballpen at papel. Miss Mendez, follow me. Agad akong tumayo at sumunod sa kanya. Okay,
You passed the initial interview, so I will endorse you to your final interview, which is with the CEO. Kasi siya magiging amo mo. Kinabahan naman ako doon. Shit, paano kapag bumagsak ako? Di ba yung mga CEO, yung mga matatanda na matataba, tapos istrikto, tapos yung iba manyak? Kinabahan akong bigla. Good morning, sir. Hi, good morning, Ms. Mendez. She is Rose, the current secretariat ang papalitan mo kung matatanggap ka. Kasi babalik na siya as my secretary. Hello po, Juliana po. Hi, call me Rose. Nagdiretso kami sa isang malaking pinto at kumatok siya. Maxwell, man, you there? Come in. Dito pa lang, rinig ko na ang pagkastrikto ng boses ng magiging amo ko. Naku, baka mamaya bugahan ako ng tabako sa mukha. Kasi gano'n ang mga napapanood kong CEO eh. Mga matatandang tamad. Pinihit niya ang pinto at pumasok naman kami. Man, tinawag ko naman to sa'yo, ba? Diba? The new secretary? Pagharap ng civil chair, halos malaglag ang panga ko sa isang Adonis na nakikita ko. He stood up and I think he's 6 feet tall. His ocean blue eyes fixed on me as he looked at me from head to toe, examining my whole being. Napalunok na lang ako sa hagod ng tingin niya sa kabuuan ko. His thick brows met me in the middle of while he's looking at me. He also has a pointed nose and a freaking irresistible kissable lips. His jaw describes how manly he is, how strong he is. Miss Mendez? Po. Para ako natigil sa paglalaway. Nang tawagin nila ang pangalan ko, are you just going to stand there, woman? Masungit niyang tanong. Kwapo nga, masungit naman. Okay lang, pasalamat siya, pogi siya. Oh, I'm sorry, I'm Juliana Mendez, sir. Ethan Maxwell Monteverde, CEO, how old are you? 27, sir. I'm 32. Applicant ka rin, bro? Will you leave us the shit alone, Daniel? Oh, I smell something fishy. Sana pumasok ng araw-araw, sabi ni Sir Daniel at tumatawang lumabas ng opisina. Kung kanina napapanunok ako sa Adonis kong boss, ngayon naman napapanunok ako sa kaba. Baka mamaya bulyawan akong bigla nito. Single? Yes, sir. Bakit yun yung unang tanong? Ganun ba talaga sa corporate world? You're hired. Po? I said you're hired. Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganon. Thank you po. Come back tomorrow to sign your contract and also for Danielle to discuss to you your requirements and you can start with the transition with Rose. Makakapag-start po ako kahit di pa kompleto ang requirements ko. Yeah, my company, my role. Yes po, thank you po sir. Pwede na po akong umalis? Sure, make sure to come tomorrow. At exactly 10 a.m. I hate lates. Yes po, thank you so much po. Yes po, thank you so much po. Masaya ako lumabas ang opisina niya at nakitang may lalaki doon nakatabi ni Rose. Pasok ka? Rose asked, kaya nangiti akong tumango. Finally, may dahilan na siya para pumasok araw-araw. Sabi nung katabi niya, baliw ka, sir. Admit it or not, totoo yung sinabi ni Danielle. Thanks for applying, miss. I'm Ivan, the Vice CEO. Ah, hello po, sir. Nice to meet you po. Likewise, he said. Umuwi na ako, tumiretso ng coffee shop. Agad nagliwanag ang mukha ni Francine na makita ako, pumasok ng coffee shop. Mommy ko! She said excitedly at tumakbo papunta sa akin. Baby ko! I said and hugged her. Mommy, kamusta po yung interview mo? Nagugutom ka na po ba? Nag-help po si Francine mag-bake kanina, Mommy. Talaga? Ang very good talaga ng baby ko. Well, may work na si Mommy. Talaga po? Wow, Mommy, super saya ko po. Congratulations, Mommy. You're the best Mommy in the whole world. I am hearing a very happy and energetic, beautiful girl. Again. Ay, good day po. Good day, Ma'am Tiffany. Welcome back to Happy Hour Cafe. Batin ni Francine sa ginang. Thank you for welcoming me back here. Naku, napakakit mo talaga. Napakaswerte ng lolo't lola mo to have an apo like you. Bakit po? Di po katulad sa akin ng apo niyo po? Anak, apologize po. Sorry po, madaldal po talaga siya. No, that's fine. Nakakaaliw nga siya eh. Well, wala pa kasi akong apo. Pretty baby girl. I have 2 sons pero wala pa silang mga babies. Ah, sorry po. That's fine. Can you make me company while I eat my snack and drink my coffee here? Mommy, pwede po. Siyempre naman po. He-help lang si Mommy sa inventory with Tito, okay? Huwag ka mangulit kay Ma'am Tiffany, ha? Just call me Tita Tiff, iha. And you, pretty baby girl, can you call me Lola Tiff? Opo, opo. Humawak siya sa kamay ni Tita Tiff at sinamahan siya mag-order. Nag-suggest pa siya ng mga bestseller na pastries dito sa shop para naman matry ng ginang. Ako naman pumunta ng office para magsimulang tulungan si Kuya sa inventory.
Juliana's POV. Whoa, I can't believe what my eyes are seeing. Bro, may sakit ka ba? What the shit are you blabbering, Evan? Nakatingin lang kami ni Rose sa kapatid na boss. The CEO and vice CEO are paternal twins. Nalaman ko lang yon kay Rose. I've been here for 3 weeks na. At tomorrow ako nilang may iwan dito mag-isa. Si Rose babalik na kay Sir Daniel. Tapos na rin naman yung transition niya sa akin. Nagugulat lang kasi kami ni na Daniel na pumapasok araw-araw. Where is the Maxwell? My company will run without me, Monteverde. Shit off, Evan. Sabi ni Sir Maxwell kay Sir Evan. Napalingon naman si Sir Evan sa gawin namin at nakita ko, natatawa si Rose. Anong meron? May chika bang outdated ako? Oh, now I know. May inspirasyon ka pala sa pagpasok. Okay, good for you, my brother. Sabi ni Sir Evan, tinapik sa balikat sa Sir Maxwell, tsaka pumasok na sa office ito. Si Sir Maxwell naman pumasok din sa office niya. Ano meron? Wala, wala. Ganyan talaga nila pagtripan si Sir Maxwell. Well, Sir Maxwell is a playboy. He barely go dito sa office, kumbaga once a week. Worst is once a month siya kung pumasok tapos half day lang. Anong ginagawa niya pag hindi siya pumapasok? Bar hopping, bedding girls every single night. Believe din ako dyan kay Sir Maxwell. Wala pang nagpunta dito o sa kanila na babaeng umiiyak kasi nabuntis niya, ganun. He always use protection as per Sir Evan. Gabi-gabi, lasing yan. Halos kilala yan sa mga hotels because he's always in a hotel. Different girl every night. Oh, a man that changes girls as quickly as he changes clothes. Pero diba, he's 32. Buti hindi pa siya nagpapakasal. No plan? Walang balak magpatali yan. Marriage means no fun daw. Or baka kasi di pa namimit yung magpapatino sa kanya. Once a playboy, always a playboy. Choice naman ng lalaki yun kung magtitino or not, Rose said. May point naman siya. Eh bakit dire-diretso naman yung pasok niya this past weeks? Walang palya. At mukhang wala naman siyang matino dito na hindi mukhang may hangover. Sabi ni Sir Evan, he's not going to clubs na every night. Nagulat din daw yung magulang nila, sila Ma'am Tiffany at Sir Rico. Every night kasi, walang palya sa pagka-club yan sa Sir Maxwell. Pero this past weeks, nasa bahay lang daw. Kala nila may sakit. Nasa kwarto lamang daw and he's been sober for a few weeks now. Walang alcohol sa sistema at maagang natutulog para daw makapasok sa trabaho. I think we know the reason pero hindi namin ipagsasabi. Ah, kaya pala. Baka naman may girlfriend na siya kaya inspired pumasok. Hindi pa girlfriend. At hindi maging girlfriend kung torpe si sir. Sa bagay, may point. Teka, naka-open ba talaga yung blinds ni sir? Nakakailang mag-work pa ganun? Para kasing kitang-kita niya pag nagkamali ako dito? It's not usually like that. Kahit once a month pumasok yan, gusto niya sarado lahat. Pero hayaan mo na, baka nagbabagong buhay. Sa bagay, sabi ko. Nagtrabaho na lang kami kahit medyo nakakailang kasi napapansin ko sa peripheral vision ko na nakatingin si Sir Maxwell sa gawin namin. Juliana, baba muna ako ha. May meeting kasi Sir Daniel, pero tatawag niya ako to assist him. Kaya mo na dito? Yes, kaya ko na. Go ka na. Thanks, Rose. Sige, babalik din ako after ng meeting ni Sir Daniel. Sige lang, take your time. Sabi ko at pinagpatuloy kong ginagawa ko kahit na napapansin kong nakatingin talaga si Sir Maxwell sa gawi ko. Nakakailang talagang mag-work ng ganito para kung bantay sarado na huwag magkakamali. Nang sumapit ang 12 noon, tatayo na sana ako nang may umakyat na isang employee from information desk. Juliana, may food delivery for Sir Maxwell. Bayad na daw yun. Ay, sige, salamat. Sige, bababa na ako. Inayos ko mga gamit ko at nilakang computer at saka ako naglakad papunta sa pinto ng office ni sir at kumatok. Come in! Pagpasok ko, nakita kong busy si sir. Sir, may food delivery daw po sa inyo. Sabi ko at nilagay sa may coffee table yung bag ng food. Have a seat, Juliana. Po? Have a seat. Join me for lunch. Unless you have a date. Oh, wala po. Wala po akong boyfriend para i-date. Good to know. May binulong siya pero hindi ko naintindihan. Tumayo siya from his table at naglakad papunta sa akin. Pakiramdam ko'y mapuputol ang heels ko dahil sa kanya. Napakagwapo naman kasi. Masungit siya minsan pero wala akong pake. Crush ko pa rin siya. Hanggang doon lang naman ako eh. Kasi alam ko namang walang lalaking papatol sa mga single mom. Lalo na't ang pogi-pogi ni sir at binata siya. Imposibleng patulan niya isang katulad ko. Ako na dapat na maglalabas ng food kaso kinuha niya yung bag sa akin at siya nag-prepare ng food ko. Di ko naman maiwasang kiligin. Nangarap din naman kasi ako ng pagsilbihan ng ganito, pero never kong naranasan yon kahit nung kay Jason before.
Puro pang huhusga kasing natatanggap ko kapag nalalaman ibang tao na single mom ako. Walang gustong magstay. Kaya nagsettle na lang din ako maging single kaysa masaktan ng anak ko kakaasang magkaroon siya ng daddy, di ba? Nagsimula kaming kumain ng tahimik. Naiisip ko si Francine, ano kayang kinakain niya sa school? Di ko kasi alam ang binaon niya eh. Si Tita Emily kasi nagprepare ng food niya. Kasi maaga akong pumasok kanina. Tulog pa siya nang umalis ako kasi 10 a.m. ang pasok niya. Eh 7:30 ako umalis kanina. Napatingin ako kay Sir Maxwell habang kumakain siya ng tahimik. Ang pogi-pogi niya sa personal. Mas pogi siya sa personal kaysa mga TV at magazines. Ang manly-manly niya kasi yung panga niya, grabe nakakapanlaway. Shit! Si Sir Maxwell yung human representation ng makalaglag panty. Totoo yun. Kahit playboy siya, hindi ko siya masisisi. Kasi habulin talaga siya eh. Sa pogi ba naman niyang mukha eh? Sinong di maghahabol, di ba? Why didn't you finish college? I saw your resume. Maganda naman ang school mo na elementary and high school. That shows na may kaya kayo sa buhay. Natigilan ako sa sinabi niya. Totoo namang may kaya kami sa buhay dahil may maliit na negosyo sila mama at papa noon. Kaso binenta yun ni kuya nang mamatay siya. Family problem po. And your studies got affected? Opo, sabi ko at napayoko na lamang. Gustoin ko mang maging honest pero baka matanggal akong bigla sa trabaho. Have no plans to go back? Gusto kong bumalik pero yung perang gagamitin ko sa pag-aaral ko, ilalaan ko na lang sa pag-aaral ni Francine. Anak ko na lang magtutuloy ng naudot kong pangarap. Juliana? Po. Nabalik ako sa wisyo nang kumatok si Sir Maxwell sa mesa. I was asking. You did not give me an answer. Gustuhin ko man pong bumalik sa pag-aaral. Pero yung perang may ipon ko ay mas importante pa po kasi akong paggagamitan nun. And what's that aside from educational plan? Pag-aaral po ng anak ko. May gagawin pa po pala ako. Thank you so much po sa lunch, sir. Balik na po ako sa table ko. Sabi ko at agad na tumayo. At lumabas ng office niya. Hindi ako umiiwas sa tanong pero nangako ko kay Francine kagabi. Tatawagan ko siya ng gantong oras dahil break time niya rin yon. May 20 minutes pa naman ako eh. Nagsuot ako ng earphone at nag-video call kay Francine. Hi mommy! Hi baby, how are you po? I'm in school in the cafeteria and I'm with Sophia. Sophia is our classmate and best friend. Buti nga hindi siya natulad sa akin na lumaking walang kaibigan. Nagkaroon ng kaibigan pero ginamit lang ako. Anong pinabao ni Lola sa'yo? Tito made this po. I requested spaghetti and Tito made me spaghetti tapos si Tito din po naghatid sa akin kaya hindi ako nagpasundo sa school bus. Did you thank Tito? Yes, mommy. Nag-eat ka na po? Yes, baby ko. Nag-eat na si mommy. Anong ginawa mo kanina sa class? Nag-quiz po kami tapos may recitation. Naka-answer ako sa lahat. Mommy, tapos tomorrow po kuhaan ang report card namin. Sabi ni teacher kaya I'm telling you pa. What will the time be po? Papalabasin daw po kami 12 noon kasi parents naman susundo sa amin para kunin ang report card namin. Can you go tomorrow? May work ka, diba? Magpapaalam po ako sa boss ko. Tapos update kita pag uwi ko, okay? Okay, mommy. Sige na, baby. Finish your food. Babalik na sa work si mommy. Okay, take care, mommy. I love you po. I love you the most, anak. Take care ka din at huwag makipag-away. I promise. She said and smiled kaya't napangiti din ako. Pinatay ko na yung tawag at nagtuloy sa trabaho. Juliana's POV. Dahil sa dami ng trabaho, nakalimutan kong magpaalam kahapon kay Sir Maxwell na mag-half day ako ngayon dahil kukuha ko ng car ni Francine. Kaya ngayon ako magpapaalam. Wala naman naka-line up na meeting after lunch eh. Kumatok ako ng 3 beses hanggang sa papasukin ako. Sir, good morning po. Sorry po, late notice. Nalimutan ko po kasing magpaalam kahapon. What is it? Pwede po ba ako mag-half day today? May pupuntahan lang po ako importante. More important than work? Masungit niyang tanong. Gihamak na mas importante ang anak ko kaysa sa trabaho, no? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa anak ko eh. Meaning mas importante siya. Yes po, babawi po ako bukas. Kailan ko lang po talagang puntahan yun pag mamakaawa ko. I will allow you in one condition. You will stay until 7 p.m. tomorrow, paid overtime. Sige po, salamat po, sabi ko at lumabas na. Naghintay ako mag 12 noon. Tinawagan si Francine na pupunta na akong school niya pagkatapos ko magpaalam kay Sir Maxwell. Buti na lang pinagamit ni Kuya yung sasakyan niya para may service kami ni Francine. Mabilis lang din ako nakarating sa school ni Francine at pinapasok ako agad ng guard nang pakita ko yung parents' ID ko na pinrovide ng school nila. Mommy!
Late na si Mommy? Hindi po. Thank you, Mommy, kasi kahit busy ka, pumunta ka. Mas mahalaga ka kaysa sa work ni Mommy, okay po? Opo. I love you, Mommy ko. She said and yumakap sa akin. I love you most, baby ko. Kinuha ko yung bag niya sa kanya at ako na nagdala saka kami pumasok sa classroom nila. Sa likod lang ako umupo kasi ayoko na masyadong atensyon. Kaso pinagtitinginan pa rin kami. Mommy, anong nasa bag mo? Tanong ni Francine habang hinahalongkat yung bag ko. Sus, nagahanap lang to ng pagkain eh. Mga gamit lang ni Mommy yan sa work. Wala ka mapapala sa bag ni Mommy. Walang food dyan, baby. Nang makita niyang wala nga siyang mapapala sa bag ko, kumandong siya sa akin at timakap sa akin. Nakinig lang ako sa sinabi ng teacher niya hanggang sa ibigay na isa-isa yung mga card. Mendez Francine, bantayin mong bag ni Mommy ha. Sabi ko at pumunta sa harap para kunin yung card niya. Babalik sana ako na maalala kung kumustahin si Francine. Ma'am, kamusta po si Francine dito sa school? Nako, napakatalinong bata po. Wala akong problema sa kanya at napaka-active niyan si Francine. Lagi po niyang sinasabi mana siya sa inyo. Thank you po. Sabi ko na lang at kinuha ang card niya. Mommy, hindi ka magagalit kapag may mababa akong grades? Bakit naman magagalit si Mommy? Proud na proud kaya si Mommy sa'yo. Sabi ko, tilingnan ang card niya. Wow, ang tataas naman ng grades ng baby ko. Dahil matataas ang grades mo, gusto mo date tayo? Talaga, Mommy? You will take me on a date? We will have Mommy and Francine date? Yes, kasi super proud si Mommy sa'yo. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. After ng meeting at bigay ng card nila, umalis na rin kami ni Francine. Dumiretso sa aming date. Since sumahod naman ako kahapon, might as well take my daughter on a date. Pagkarating namin sa mall, halata mo ang excitement sa mukha niya. Noon kasi napagkakamali kami kapag sinasama kami nila Ate Diana, Tito at Tita, at Kuya kasi wala akong pera. Pero ngayon, I promise to take her on a date once a month. Pumasok kami sa isang restaurant at siyang hinayaan kong mag-order ng kakainin namin as price sa matataas ng grades. Hinintay lang namin at nang maiserve na, nagsimula na rin kaming kumain. Mommy? Napatingin ako kay Francine noong tawagin niya ako habang kumakain. Yes po? Kapag po bumalik yung daddy ko, huwag mo po ako ibibigay. Siyempre naman po, ikaw lang ang baby ni Mommy. Irelaban ka ni Mommy kahit saan, okay? Hindi ka ibibigay ni Mommy. Kay Mommy ka lang. Tapos, huwag niyo na rin pong babalikan yung daddy ko kasi hindi ka po niya deserve. He also doesn't deserve a pretty and amazing baby girl like you, okay? Masaya na po si Mommy kay Francine. Super saya. Pero Mommy, gusto ko rin po maging katulad ka ni Lolo at Lola, tsaka ni Tita Diana at Tito Calvin, yung mga asawa kasi I want you to be happy. Masaya naman si Mommy kay Francine ah. I know, but Lolo said, it feels different daw kapag may partner or asawa, kasi it will make you the happiest daw. If you will have a boyfriend, I want to know that guy kasi I want the best for Mommy. Yes po, I promise. Ipapakilala ko siya sa'yo kapag may naligaw kay Mommy, okay? Kain na anak, stop overthinking. Kay Mommy ka lang, tsaka kung hindi naman magka-boyfriend si Mommy, that's fine kasi I have Francine. And you make me the happiest since I gave birth to you, okay po? You are the best, Mommy. In the whole world. I love you, Mommy. I love you most, baby. I am the luckiest for having you. I said and smiled at her. Babalik ka pa ba sa work mo? Uuwi na tayo after natin mag-date. Pero kasi, di ba anak, nagpaalam na si Mommy sa boss ko na mag-half-day ako ngayon. It comes with a condition kasi. Ano po? I will work until 7 p.m. tomorrow. If hindi po makauwi si Mommy ng dinner time bukas, don't wait for Mommy na. You will eat with Tito and Tita and Lolo and Lola, okay? I promise to be home before bedtime po. Promise? Promise, anak. I said and cling my pinky on her pinky. After namin kumain, naglibot-libot kami sa mall. May mga damit din akong nabili for her. Sobrang saya sa pakiramdam kasi galing mismo sa pinaghirapan ko yung perang pinambili ko ng gamit ng anak ko. Pagka-uwi namin, iabang niya agad sa tito niya na nag-date nga kami at ipinakita sa kanila yung mga damit kong binili for her. Nag-enjoy ka sa dating niya ni Mommy? Opo, Lola, kasi I am with Mommy. That's great. Halatangang enjoy na enjoy ang baby girl namin, sabi ni Tita. Tapos nag-date kami ni Mommy. Kumain kami sa magandang restaurant. Tapos ako po yung pinag-order ni Mommy. I ordered my favorites po. Tapos sinianan ko ni Mommy. Wow, edi busog na busog ka. Opo, super. Are you okay? Tanong ni Kuya sa akin nang lumapit siya. Yeah,
Masaya kasi alam kong perang pinagtrabahuhan ko, yung pinanggasas ko sa date namin, and I can see how happy she is. Ganyan naman lagi ang anak mo kapag ikaw ang kasama eh, pero maglaan ka pa rin para sa sarili mo. I said the same to you, kuya. Pero sa part ko kasi okay lang kahit wala ako, basta meron si Francine. Ibibigay ko lahat kay Francine kahit maubusan ako, basta lang maibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Kaya proud na proud ako sa iyo eh. Francine told me na kapag bumalik ang daddy niya, wag ko raw siyang ibibigay. I have no plan to. Francine is mine at ilalaban ko siya kahit saan pa kami makarating na korte. Basta sa akin si Francine. Well, kung kukunin niya, wala siyang plano sa koso din ni Francine. Minor siya, so dapat nasa poder ng nanay niya siya at ikaw yon. Plus, sa'yo lumaki si Francine. Doon pa lang panalo ka na. Pero tingin ko naman hindi maghahabol si Jason sa koso di kay Francine. I can still remember everything they did to me. Ayaan mo na, nandito kami para sa inyo ni Francine. Magpahinga ka muna, hahatid ko na lang si Francine sa kwarto nyo pagkatapos kawilihan nila tita. Sige kuya, salamat. Sabi ko at umakyat ng kwarto namin ni Francine. Juliana's POV. Juliana, kumain ka na? Sabay ka na sa amin ni Rose. Pagtawag ni Alexa sa akin, sekretary siya ni Sir Evan. Dito na lang ako kakain sa table ko. Baka kasi kailanganin ako ni Sir, tsaka may tinatapos pa ako na kailangan sa meeting mamaya. Sabi ko, pinapabauna naman din kasi ako ni Tita Emily. Eh silang dalawa kasi sa labas kumakain. Mga dalaga kasi sila eh. Ako, syempre, kailangan ko magtipid kasi may anak ako na tinutustusan. Hindi ako pwedeng gastos ng gastos. Habang kumakain ako at ka-video call ko si Francine na kumakain din, ginagawa ko yung report para sa meeting na Sir Maxwell mamaya. Mommy, anong ginagawa mo? Nag-work, anak. Habang kumakain po? Nakaka-istorbo po ba si Francine? Hindi po. Patapos na rin si Mommy. Anong food mo po? Nagluto po si Lola ng ham. Yun po, baon ko. Nag-thank you din po ako kay Lola. Very good po. Nang matapos ang report, agad kong pinrint at kinumpal sa isang folder. Mommy, malaki yung work mo po? Opo, malaki. Gusto ka man isama ni Mommy kaso bawal pa. Ang bata dito eh. I understand po, Mommy. Dan na kumain si Francine. Go back to your room na. Huwag maglalaro ha. Sasakit siyan mo. Tas inom ka ng maraming water. Opo. Bye-bye, Mommy. See you later. Take care. I love you. I love you too, anak. Kung nagtataka kayo bakit bata pa ay may phone na si Francine, binilhan siya ni Ate Diana ng phone para daw magkausap kami kahit nasa school siya. Kasi si Francine hindi na ako kompleto sa araw niya kapag hindi ako nakikita. Tsaka in case of emergency na rin daw. Kaya hinayaan ko na lang. Nilagay ko ang baonan ko pabalik sa bag ko. Nilinis ang workstation ko at saka ako matok sa pinto ng office ni Sir Maxwell. Sir, ito na po yung report na kailangan niyo mamaya sa meeting with the board. Sabi ko at inilapag sa table niya yung folder. Binuklat niya na tinignan isa-isa at nilagay sa gilid niya. Juliana, reserve a VIP room in my usual restaurant at 6 p.m. You will go with me. May meeting po kayo na 6 p.m? Wala pa po sa schedule yun. Sundin mo na lang, pwede? He said and looked at me with annoyed expression. Yes po, sorry po. Sabi ko at agad lumabas ng office niya, baka bulyawan pa niya ako eh. Paglabas ko, agad akong tumawag doon sa restaurant na yon. Nagpa-reserve ng VIP room for Sir Maxwell. After lunch break, dito dumiretso si Alexa sa station ko. Wala ka talagang napapansin, girl? Napapansin na ano? Kurot na akong tanong. Hay nako, ang ganda sana, ang manhid-manhid lang. Ano ba yon? Anong meron? Wala, bahala ka sa buhay mo. Anyways, may lakad ka ba? Friday naman eh, baka naman pwede ka nang sumama sa amin ni Rose. Pinapag-OT ako ni Sir Maxwell until 7 p.m. Tsaka may dinner meeting ata siya ng 6 p.m. kasi nagpapareserve siya dun sa restaurant na nakalist dito na usual resto of Sir Maxwell. Ha? OT until 7 p.m? First time mag-OT ni Sir ng 7 p.m. ah. Tsaka nagpareserve ng resto. Eh hindi naman niya nakikipag-meeting sa labas eh. Eh, ewan ko. Pinag-book niya ako eh. Sabi ko rin wala sa schedule kaso nagalit. Galit? Imposibleng magalit si Sir sa'yo. Bakit naman? Ah, basta, may iwan ang akita dyan. Lagi ka na lang di pwede kapag niyayaya ka namin ni Rosie. Hindi talaga ako pwede. May mas importante kasi akong pinag-iipunan kaya ayokong gumastos. Fine, sige na nga. Sabi ni Alexa at bumalik na sa pwesto niya. Nakakailang talaga mag-work. Feeling ko nakatitig si Sir sa'kin at tinihintay ako magkamali para masasanti ako eh. Bakit naman kasi ganyan kumakatitig?
Habang nag-work ako, may mga empleyado from other floors na bumibisita raw sa akin at niyayaya akong kumain sa labas. Makita lang ni Francine to, tinaray niya na mga lalaking yon. Is it not office hours for all of you to linger around here? Halos magkandara pa sila, paalis ng floor na to, nang biglang lumabas si Sir Maxwell at binulyawan sila. Thank you, sir. Hulog ka ng langit. Pagpasensyahan mo na, nagsekretary ka kasi na maganda eh. Do you wanna die, Daniel? Totoo naman bro eh, pero hindi ako makikiagaw. Sabi ni Sir Daniel at nag-hands up pa na parang sumusuko. Pumasok sila sa office si Sir Maxwell. At from his seat inside his office, ramdam ko ang laser beam na matang nakatingin sa akin para ba akong pinapatay na ilang beses? Di ko naman sila pinapupunta dito. Bakit sa akin siya magagalit? Mga pahama kayong hinayo pa kayo? Sa akin tuloy galit si Crush. Charot! Nang sumapit ang 5 p.m, nagpaalam na si Alexa sa akin. Inayos ko na rin naman ang gamit ko para maghintay ng 6 p.m. para sa dinner meeting namin ni Sir Maxwell. Nakabukas pa ang computer ko pero wala naman ako magagawa. Nakaupo lang ako dito sa swivel chair ko, nagtitingin-tingin ng picture sa Instagram. Yung ibang kabatch ko ng college, mga successful na sa profession nila. Yung iba pa travel-travel na lang. Di ko maiwasang di maingit. Pangarap ko rin kasi yun eh, mag-travel sa ibang bansa, tapos maging successful. Pero maswerte pa rin ako dahil may friends din ako. Mag-iipon lang ako para sabay kami mag-ina na mag-travel sa ibang bansa. Habang naghihintay ako na mag-6 p.m, biglang tumawag si Francine sa messenger ko. Mommy? Yes, anak. Ano po ginagawa mo? Tapos ka na mag-work? Naghihintay pa sa boss ko po kasi may meeting yung boss ko po tapos nandun din si mommy. Tito fetch me sa school po kasi may pinuntan po si tito malapit sa school tapos hindi na rin po niya ako. Naubos mo bang baon mo? Kamusta ang school? May assignments po kami, mommy. Done ko na tapos ilalagay ko na lang sa study table para ma-check mo po mamaya. Okay po. Sige na anak. Tawag na lang si mommy kapag pauwi na ako, ha? Okay po, mommy. Take care. I love you. I love you too. Sabi ko at pinatay yung tawag. Agad kong nalagay sa bag ko yung phone at earphone ko na makitang palapit na si Sir Maxwell. Sana naman hindi niya narinig yon. Ayoko talagang ipaalam dito na may anak ako dahil ayoko matanggal sa trabaho at mahusgahan. Bumaba kami diretso sa parking lot. Tinungo ang sasakyan niya. Magkikita na lang po tayo doon, sir. What are you saying? Get in. Masungit niyang sabi. Pero kahit ang sungit-sungit niya, in fairness, gentleman siya. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng passenger seat at pumasok na naman ako. Umikot siya sa driver's seat at pumasok na rin. Pati sa sasakyan ni Sir Maxwell, ang bango-bango. Amoy na amoy niya eh. Kaya siguro habulin to si sir. Pogi na, tas antangkad pa. Mayaman, tapos mabango pa. Ilang babae na kayang nais sa kanya rito? Naputol ang pag-i-imagine ko nang tumulog ang phone niya. What the shit, Evan? Bro, nasan ka? Nandito kasi yung sasakyan mo but you're not in the house. Mom and dad are looking for you. I'm outside. Bar hopping? Nag-commute ka? Wait, what the... Shit, wala yung limited edition mo na BMW. I am using it, obviously. First time ang ginamit yun na. Saan punta? My date? I am with Juliana. Will you shut the shit up? Oh, now I know. Sige na, enjoy! Mapangasar na sabi ni Sir Evan at pinatay na ang tawag. Nang makarating kami ni Sir Maxwell, ginaid kami ng server papunta sa VIP room na pinareserve ko. Nagulat ako na ipaghila ako na upo ni Sir Maxwell. The client canceled the meeting here on the last minute. Since we're here, might as well eat dinner. Hala, paano yun, sir? Gusto mo po tawagan ko, ipapareskid yun? Don't bother. Let's just eat dinner bago umuwi. Sure ka po? Baka importanteng kliyente po yon. I said, don't bother. Alin doon ang hindi mo maintindihan? Sorry po, baka lang po kasi importanteng client yun eh. No, sila nag-cancel eh, di bahala sila sa buhay nila. Cool niyang sabit, umorder na kami ng food. Siya na ang pina-order ko ng para sa akin, since mas sanay siya sa ganito. Habang kumakain, naiisip ko si Francine. Kung nakapagtapos lang ako at kung may mas magandang trabaho lamang ako, siguro kahit araw-araw kaming kumain sa gantong karangyang restaurant ng anak ko. You're spacing out. Ay, sorry po. How's the important appointment of yours yesterday? Okay naman po. Thank you po sa pagpayag na mag-half-day ako kahapon. Tumangot-tango lang siya sa harap sa cellphone niya. Nung dumating ang food, kumain na rin kami. Gusto ko sana mag-takeout ng steak para kay Francine, ang kaso wala akong dalang pera. 2K lang kasing tinatabi ko para sa sarili ko at yung sobra sa sahod ko, tinabi ko para makapagpa-open account si Francine at maging secured yung future ng anak ko.
Tahimik lang kaming kumalit nang matapos kami. Binayaran din yun ni sir. Nag-order pa siya ng steak at pasta for takeout kaya hinintay pa namin yun. Juliana's POV. Thank you po, sir. Pasasalamat ko nang alalayan niya ako palabas ng sasakyan niya. Ayaw ko man pero nagpumilit si sir na ihatid ako dito sa bahay. Ginamitan ako ng kasungitan niya. Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang pumayag na ihatid niya ako dito sa bahay. You live here? Tanong niya. Nakatira lang po sa tita at tito ko po. Ayaw na po kasi namin paalisin kahit gustuhin kong bumukod. Kami? Shit! Opo, kami po ng kuya ko. Opo, tama. Kami ng kuya ko. What about your parents? Matagal na po silang patay. 5 years na po ata. Oh, sorry to hear that. Sige sir, salamat po ulit. Sabi ko at papasok na sana. Juliana here, take this. Nag-take out ako para talaga sa'yo. Po? Para saan? For the overtime? Ah, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko pero thank you po sir. Papasok na po ako. Okay, good night. Good night po. Sabi ko at pumasok na sa gate ng bahay. Dumiretso sa loob. Sino yung naghatid sa'yo? Tanong ni kuya pagpasok ko. Boss ko, may dinner meeting kami dapat napupuntahan kaso kinansal last minute kaya kinaan nilang niya yung inis at dinamay pa ako. Tapos binigyan ako ng takeout at tinatid ako pa uwi. Mommy, ang bango! Hi baby, nag-toothbrush ka na yata eh. Hindi pa po kasi wini-wait kita kasi sabay tayo lagi nag-toothbrush eh. Mommy, ano to? Ang bango po. Gusto mo kumain ulit? Takeout ng boss ni mommy, binigay niya sa akin. Ay, busog na si Francine kasi kumain kasabay sila lola. Eh di kay tito na yung food na dala ni mommy. Mommy, gutom na po ako. Konti lang kinain ko kasi naisip ko baka nga may dala ka pang food para kay Francine. Lo, sabi mo kanina busog ka na, di ba? Wala akong sinasabi. Si tito gumagawa ng kwento. Dala ni mommy to para sa akin eh. Wala namang Francine na nakalagay eh. Eh mommy ko ang nagdala eh. Kapatid kong mommy mo, eh di dapat kuya muna, so meaning para kay tito yan. Mommy! Nagsusumama ako ang tiningnan ni Francine na halatang talo sa sagutan nila ng tito niya. Nagjo-joke lang si tito para sa baby ni mommy lahat ng to. Yehey! Mas love ako ni mommy! Asar niya kay kuya kaya natawa na lamang kami. Pakainin ko lang po ulit si Francine. Sige, nagtabi kami ng ulam mo dyan. Naisip kasi namin baka hindi ka pa kumakain. Ilalagay ko na lang po sa ref yung para sa almusal ko bukas. Sige, maiwan na namin kayo mag-ina dyan ha. Papahinga na kami. Sige po. Sabi ko at nilabas yung steak. Hiniwa-hiwa para kay Francine. Ito namang isa, sarap na sarap sa kinakain niya. Hulog talaga ng impyerno ang boss ko. Kasi nakatikim ang anak ko ng pagkaing pangmayaman. At ini-enjoy niya yon kahit wala kami sa mismong restaurant. Kapag nakaipon si mommy, kakain din tayo sa ganong restaurant na kinainan namin kanina ng boss ko. Ayoko, mommy. Bakit naman? Eh kasi po kapag pinakain mo ako doon, maubusan ka ng money. Di ka na makakabili ng things ng gusto mo. Food na gusto mo po. Wala naman pong kaso kay mommy yon. Ang importante kay mommy na ibibigay ko yung pangangailangan mo at yung mga gusto mo. Kaya nga nag-work si mommy eh para kay Francine. Sabi ko at sinuklay ang buhok niya gamit ang kamay ko. Nang matapos siyang kumain, inilagay ko ang pasa sa ref para ipainit bukas at gagawin daw niyang almusal. Umakit na kami at nag-toothbrush ng sabay. Chinek ko rin ang mga assignments niya at natulog na kami. Kinabukasan, tinanghali kami ng gising dalawa, kaya naligo na kami ng sabay at bumawa na. Naipainit na rin pala yung food ko dapat kagabi at yung pasa na tira ni Francine. Kay Francine, wala akong personal space even kapag nagkukulong ako sa banyo dahil sa sakit ng puson ko kapag may period ako. Nakaupo lang rin siya sa sahig at nakatingin sa akin. She even knows yung mga gamit ko sa katawan at kung para saan mga yon. Habang kumakain kami ng almusal dalawa, bilang nagring yung phone ko. Tiningnan ko yon at si Rose ang tumatawag. Hello Rose, bakit? Girl, nasan ka? Nasa bahay, kagigising ko lang. Bakit? Nandito kami ni Alexa sa mall. Baka naman po pwede kang sumama. Sabado ngayon, walang work. Ay, hindi ako pwede. Nangako kasi ako sa anak ko na manonood kami ng favorite movies niya sa kwarto namin. Mas okay ako sa ganong bonding kaysa sa gastos sa labas na para sa akin. Bakit na naman? Sige na, sumama ka na. Minsan lang naman eh. Di talaga pwede. Sorry na ha. Sige na, I'll hang up na. May gagawin pa kasi ako. Binaba ko na ang tawag. Pinatay ang phone ko at saka nagtuloy na sa pagkain. Sino po yun?
makaka-work ni Mommy. Bilisan mong kumain, anak, kasi 'di ba manonood tayo ng mga favorite memes movies mo? Are they inviting you to go out with them? Okay na naman po kay Francine? No, mas gusto ni Mommy mag-spend ng weekends with Francine. Tsaka wala namang bibilhin si Mommy eh. Bukas may bibilhin si Mommy kasi mag-grocery tayo ni Lola, 'di ba? Eh, paano na yung friends mo, Mommy? Mommy doesn't need friends. All I need is my baby girl, Francine. Okay po? Opo, she said with a very big smile after namin kumain. We just spent the whole day watching her favorite movies. Nagluto pa kami ng popcorn para may snacks kami. Ganito lang naman namin ispend ang weekends namin mag-ina eh. Minsan nasa coffee shop ako tumutulong. Minsan naman dito ako sa bahay naglilinis tapos siya isasama ni Kuya sa coffee shop. Na maghapon, isinama ko siya sa coffee shop para kunin yung listahan na idadagdag sa grocery namin bukas para sa coffee shop at bahay. Pagbukas ko ng pinto, napalingon ako sa customer at si Francine agad na kumaway. Hello po, Lola Tiffany. Bati niya sa ginang. Oh my gosh, naabutan din kita, pretty baby girl. Hello, how have you been? I'm good po. Nanonood po kami ni Mommy ng mga favorite movies ko kasi wala po akong school today. At tapos wala rin pong work si Mommy ngayon. Kayo po, kamusta? I'm good, very good. Thank you for asking. Are you enjoying your day with your Mommy? Opo, tapos bukas po mag-grocery date po kami ni Lola, Emily at Mommy po. Mag-enjoy din po ako noon. Wow, that's great to hear. Kinuha ko kay Ate Diana yung listahan ng bibilhin habang nakikipag-usap si Francine kay Ma'am Tiffany. Di rin katagalan nagpaalam na kami at binigyan pa siya na regalo ni Ma'am Tiffany, kaya magino din siyang nag-thank you. Mommy, ito pong isusuot ko bukas. Pwede po ba? Sige po, ilagay mo sa hanger para makita natin agad bukas. Maglinis ka na po ng katawan para makakain na tayo ng dinner. Inayos ko yung mga listahan ng bibilhin namin habang naglilinis siya ng katawan. Inayos ko rin ang higaan namin at nagwalis saglit sa kwarto namin. Pagkatapos yung maglinis ng katawan, bumaba na kami para kumain at mga nagsipaghinga na rin. Juliana's POV. Pagkatapos namin magsimba, dumiretso na kami dito sa mall para mag-grocery sila Kuya Tito Joseph. Nag-golfing, tapos after nila mag-golf, dadaanan nila kami dito sa mall para sa mga pinamili namin ni Francine. Nakahawak sa kamay ko habang masayang naglalakad, suot-suot ang kanyang jumper dress at tall shoes na regalo ni Ma'am Tiffany sa kanya. Nagpaplano kami ng tito mo na magbakasyon sa Boracay mga 1 week para sa anniversary namin next week. Ayos yon tita, para makapag-relax din kayo ni tito. Ang iniisip namin, paano si Francine? Eh everyday na rin pumapasok ang kuya mo sa coffee shop. May pasok din naman po siya noon. Magpapaalam ako sa boss ko kung papayagan ako na mag 9 a.m. to 6 p.m. for 1 week para lang maiprepare ko yung kailangan niya. Baka naman masisanti ka sa trabaho niyan. Bakit di mo sabihin na para sa anak mo yun? Ayoko pa mahusgahan pati si Francine ng mga taong di naman kami lubusang kilala. Sila mama at papa nga noon tinataboy ako eh. Paano pa yung ibang tao, di ba? Sa bagay, hindi rin kita masisisi dahil sa ginawa ng magulang mo. Pag-usapan natin mamaya, baka pwede mag-adjust si Levy. Nariligo at nagbibihis naman mag-isa si Francine eh. Pagkain lang naman ang niyahanda para sa kanya, sabi ni tita. Na makapasok kami sa grocery, 2 big cart ang kinuha namin. Yung cart ko. Nagpumilit si Francine na siya na ang magtutulak. Careful anak ha, baka maipit ka pa adyan. Sabi ko habang inaalalayan siya sa pagtulak ng cart. Naghiwalay kami ni tita nang pinamili para mas mabilis matapos. Kaya inayos ko na rin yung listahan kagabi kasi hinati ko sa 2. Habang nagtitingin ako ng mga baking powder, biglang may tumawag sa pangalan ko. Juliana? Napalingon ako at nakita si Rose at Alexa. May hawak na shopping basket. Literal na nanlaki ang mata ko nang dumako ang tingin nila kay Francine na nanonood sa cellphone ko at walang pakialam sa mundo. Ganyan ang ginagawa ko para hindi siya maboring. Rose? Alexa? Pagtawag ko sa pangalan nila. Nanlalamig ang kamay ko at ramdam ko ang mumunting butil ng pawis na namumuo sa noo ko. Mommy, I'm hungry na po. Biglang sabi ni Francine. Napanunok ako bago siya sagutin. Sandali na lang anak. Last na to tapos wait natin si Lola ha? Okay po. Sabi niya at bumalik sa panonood. Oh my gosh, they both said in shock. Alexa, Rose, wala sanang makakaalam nito. You have a daughter? Tumango ako bago sumagot. 10 years old, Francine ang pangalan niya. You are hiding her?
Hindi, pero kung kailan ko siyang itago para protektan sa mundong to, gagawin ko. Why didn't you tell us? Ang ganda-ganda ng anak mo, kamukhang kamukha mo. Sabi ni Rose habang nakatingin kay Francine. Natatakot ako eh. Ayoko matanggal sa trabaho dahil nagtatrabaho ko para sa anak ko. Anong connect nun? Hanggat wala kang ginagawang mali sa trabaho mo, bakit ka tatanggalin? Hay nako, Juliana, you're overthinking. Spare us the kwento tomorrow. It's nice meeting your daughter. Hi, beautiful Francine. Nag-angat ng tingin si Francine kay Alexa at tumingin sa akin. Friends kami ng mommy mo sa work. I'm Tita Rose and she's Tita Alexa naman. Hello po, ako po si Francine. Ang ganda-ganda mo naman. Opo, kasi maganda po si mommy ko eh. Napangiti na lang ako sa sagot ni Francine. We'll go first, don't worry. Your secret is safe with us. Basta ikwento mo lahat tomorrow. I will, sorry talaga. Okay lang yon. Buti na lang napakaganda ng anak mo. Lumambot agad yung inis na pagtatago mo. Sige, una na rin kami. Baka iniintay na kami ng tita ko eh. Alright, bye Francine. We will treat you next time. Okay po, ingat po. Kayo rin. Kinuha ko na yung baking powder na hinahanap ko. Hinanap na si Tita Emily. Kahit paano nakahinga ko ng maluwag doon. After namin mag-grocery, kumain muna kami. Dahil sakto rin ang dating nila kuya at tito. Pagkatapos, umuwi na rin kami para makapagpahinga. Dahil panibagong pakikipagbakbakan sa trabaho na naman, bukas. Pagpasok na pagpasok ko sa trabaho, nakaupo na yung dalawa sa pwesto ko. Halatang hinihintay ako. Ang aga-aga, chismis kagad ang hanap ninyo? It's not chismis. We want an explanation. Habang wala pa mga Panginoon, bilis, may kwento na. Fine. I had Francine when I was 17. May boyfriend ako noon at nabuntis niya ako pero hindi niya ako pinanagutan. Pinagkarat niya sa school namin dati na nabuntis ako na ibang lalaki. Tapos may isang schoolmate ako nagpanggap na kaibigan ko. Yun pala ipapahiya ako sa mismong birthday niya. How did your parents reacted? Kaya ka nag-stop mag-aral? Yup, Francine was the reason. My own parents disowned me. Pinalayas ako sa bahay namin. 7 months na yung chan ko nang malaman ng kuya ko na nasa ibang bansa na buntis ako. Siya yung nagpapaaral sa akin. Grabe yung hiya ko sa kanya noon. I mean, sobra ako nahihiya sa mundo. Then, yung tinutuloyan namin ngayon, yung tita ko na kapatid ng mama ko, kinupkup nila ako nung buntis pa ako. Inalagaan nila ako at binigay nila lahat ng pangailangan namin mag-ina. Yung tito at tita ko, pinsan ko, at kuya ko, sila yung umaalalay sa amin mag-ina. Umuwi ang kuya ko dito noon, nung ipanganak ko si Francine. Hindi ko siya itinatago pero as much as possible, ayoko malaman ng taon tungkol sa kanya. I have been judged and was criticized for being a teenage mom and single mom. Namalandi ako, ang bata pa pero kalandian ang inaatupag kaya nabuntis. At ayokong ganunin ng taong anak ko. Wala siyang alam. She's a result of a mistake pero anak ko siya. Anghel ko siya. Binuhay niya ako. Kaya nangako ko na gagawin kong lahat para protektahan siya. Sorry talaga ha. Lumaki kasi akong walang tuloy na kaibigan as in walang kaibigan. Kaya hirap akong magtiwala sa tao. That's fine. At least alam na namin. Kaya ka ba hindi sumasama sa amin? Yup. Siya lang naman ang laging dahilan ko. Sinasabihan niya ako sumama naman daw ako sa mga friends kong lumabas. Kaso kasi nanghihinayang akong gumastos. Kung needs niyang gagastusan ko, okay lang. Alam mo yung feeling na yung perang gagastusin ko pang sarili ko, ipang tutustos ko na lang sa pangailangan ng anak ko? We understand now. Sorry sa mga pamimilit namin ha? Okay lang yun. Wala kayong alam kaya hindi niyo ako masisisi. Alam mo ba, nakaka-proud ka? Kasi naitaguyod mo siya na mag-isa ka at wala siyang ama. Alam niya ba yung tungkol sa ama niya? Oo, di naman ako naglilihim sa kanya eh. Sabi pa nga niya kapag daw bumalik ang daddy niya, huwag ko raw siyang ibibigay at huwag daw kaming sasama. Ang mature ng anak mo, mana nga sa'yo. At dahil siya, we have a gift para sa kanya. Pero sa Saturday niya namin ibibigay. We plan to visit you and Francine imbes na magpagod kami sa mall. Sige, sasabihan ko siya. After namin magsikahan tatlo, nag-back to work na rin kami nung dumating ang mga Panginoon. Juliana's POV. Good morning, sir. Bati ko kay Sir Maxwell pagpasok niya. Good morning. Gulat na makikita sa mukha niya dahil sa pagbati niya pabalik at hindi lang yun. Ngilitian niya ako. Mas pogi siya kapag nakangiti. Breakfast for you. Sabi niya naglapag ng paper bag sa ibabaw ng station na isa ring nagpagulat sa akin. Kayo po, nag-breakfast na po kayo? Tanong ko. Not yet. Do you want to have breakfast with me? He asked at di ko malaman kung bakit ako tumango. Kinuha niya pabalik ang paper bag at pumasok kami sa office niya.
pinagbuksan pa ako ng pinto. Halos 1 year na rin pala na magsimula ako magtrabaho bilang sekretary niya. Sa halos isang taon na yon, sina Rose at Alexa lang nakakaalam na may anak ako dahil minsan kinikidnap nilang anak ko. Lalo na kapag Sabado tas dadalhin sa mall, bibili ng mga damit at accessories. Ang anak ko naman sayang-saya tuwing kikidnapin ng mga tita niya. Umupo ako sa sofa. Ako na sana maglalabas ng mga pagkain. Ako na, just sit there. Sabi ni Sir Ket na tahimik na ako at umupo na lang. Nagsimula kaming kumain at magkape. Nakakailang kasi nakatingin si Sir sa akin habang kumakain at sumisimsim sa kape niya. May dumiba sa mukha ko? Mukha ba akong baraho kung kumain? Do you have a boyfriend or husband? Wala po. Anak lang. Why? Po? Why, I mean, you're pretty and I think you're a smart woman and a fast learner. Why don't you have a boyfriend? Eh, wala naman po si ate magkakagusto sa tulad ko na may sabit eh. Hindi ko po alam. They are stupid for not liking an amazing woman like you. Huwag sana ako matanggalan ng trabaho sa biro kong to. Bakit sir, do you like me? Pagbibiro ko. Napatitig siya sa akin na maseryos at pakiramdam ko. Makakarinig ako ng, you're fired. Yes. Literal na tumigil ang mundo ko dahil sa sagot niya. Si sir naman, nagbibiro lang po ako. And I am not. Napatingin ako sa kanya at nakita ang seryosong-seryosong ang mukha niya habang nakatingin sa akin. You like me as secretary? Grabe naman, nakaka-touch naman yan, sir. Awkward kong sabit, uminom ng kape ko. No, I like you as a woman, as a person. Natahimik ako nakatingin lang sa kape ko. Ang awkward. Hindi ka ba naniniwalang maganda ka? Naniniwala lang ako kapag sinabi ng anak kong maganda ako. Tahimik lang ako dahil baka mamaya ako ano pang masabi ko. You're gorgeous, Juliana. And why do you think I will go to work every day? I barely step foot in my company. Babalik na po ako sa trabaho, sabi ko at tumayo na. Lalabas sana ako na may kamagay na humigit sa braso ko. Nakita ko na lang ang sarili ko nakasandal sa pintuan, nakalapat ang mga labi ng boss ko sa labi ko. Kahit tinanghina ako, inipon ko lahat ng lakas ko para mailayo siya sa akin. Ang kaso, concern ako sa parehong braso niya. I've been stopping myself for almost a year now and I don't think I can still stop myself from sleeping. Nanatili akong tahimik habang nakasandal ang noon niya sa balikat ko. Habang nakayakap siya sa akin, ramdam na ramdam ko ang bilis ang tibok ng puso ko at sana hindi niya marinig yon. Pero nakapaka-imposible dahil para nang kakawala ang puso ko sa ribcage ko. Sir, I have never been this whipped on a girl before but why am I going crazy for you, Juliana? I admit that I was bedding girls but none of those whore made me whip like this. Only my mere secretary made me wrap around her hands since she stepped in my office to apply. I like you, Juliana. No, not. I am crazily in love with you, Juliana, my secretary. Naigit kong hininga ko sa sinabi niya. Totoo ba? He is right. I am just a mere secretary at wala siyang mapapala sa akin. Tsaka for sure kapag nalaman niyang may anak ako, mawawala rin yung pagkakagusto niya sa akin. Ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba? My God, bakit nabablangko ako? Juliana, please speak up. Say something. Lasing po ba kayo, sir? I am not completely sober, Juliana. But you still have the same effect on me. And stop calling me, sir. Call me Maxwell. Bakit pa siya sumisigaw? Pasalamat nga siya, soundproof ang office niya. Alam ko po na mas better pa na babae para sa'yo at hindi po ako yun. Dahil may anak ako at di naman po ako mayaman. Agad akong lumabas at tanakbo papunta sa elevator para umakit sa rooftop. Umupo ako sa isang bench at huminga ng malalim. Kanina ko pa pala pinipigil ang hininga ko at parang ngayon lang bumalik yung oxygen sa lungs ko. Ano ba naman kasing pinagsasabi ni Sir Maxwell? Nasasabi niya ngayon dahil ang buong akala niya, single ako. Eh, totoo namang single ako eh. Single mom. Dapat ko na bang sabihin na may anak ako para matigil siya sa kahibangan niya? Eh, paano kapag sinisanti niya ako? Ano ba ang dapat gawin? Tsaka nahihibang na ba si Sir? Seryoso siyang papatulan niya ako? Ang mga bagay sa kanya is yung tagapagmana din. Yung mga katulad niyang successful sa buhay. Eh ano ba namang ipagmamalaki ko? Bukod sa anak kong nakaka-proud talaga, wala na. Napatingin ako sa phone ko nang biglang mag-ring ito. Napangiti ako na makitang caller ID. Hi baby ko. Mommy, I miss you. Miss mo agad si mommy? Eh inihatid niyo pa nga ako ni lolo at lola sa work ko, di ba? Opo, eh miss na kita. I don't have school today and nabuboard po ako kasi wala ka. Ang sweet naman ng baby ko. Hindi po pwedeng umuwi si mommy kasi po nag-work pa ako.
You understand naman, di ba anak? Opo. Mag-review ka na lang para sa exam mo bukas kasi periodic exam niyo bukas, di ba? Magre-review ka para ma-refresh ka sa mga pag-aralan ninyo at para may maisagot ka bukas. Tapos po, susundin ka namin ulit after ng work mo? Oo na po. Itanong mo kay Lolo at Lola if okay lang nasunduin niyo ako mamaya. Okay po? Yehey! I love you, Mommy! You're the best! Ay sus! Nambola pa ang baby ko. Sige na. Mommy will go back to work na. Baka pagalitan ako ng boss mo. I love you too, baby. Nang ibaba ang tawag. Huminga ako ng malalim at bumalik ng station ko. Paibalik ko, may nakita akong bukay ng bulaklak, kaya nangunot ang noo ko. Wala sa sarili ako napatingin sa opisina ni Maxwell. Ayaw niyang magpatawag na, sir, di ba? Eh di tawagin natin siyang Maxwell? Nakatingin siya sa akin at parang inaobserbahan ang gagawin ko sa bulaklak. May nakita akong maliit na note sa mga petals, kaya kinuha ko ito at wala sa sariling inaamoy ang bulaklak. Lihim ako napangiti dahil mahilig talaga ako sa bulaklak. Never pa ako nakatanggap ng bulaklak sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang, at walang nakakaalam na mahilig ako sa bulaklak. Flowers for a gorgeous lady like you, Juliana Maxwell Monteverde. Hindi nilang Maxwell ang nilagay. Napakatamad. Ito na naman ang puso ko, naguhurumentado sa bilis ng tibok. Heart, akala ko ba crush lang? Kusang nawala ang ngiti ko na maalalang gusto niya lamang ako dahil akala niya dalaga ako katulad nila Rose at Alexa. Pero anong i-explain ko kay Francine kapag nakita niyang bulaklak na to na dala ko? Paniguradong iisipin noon may naliligo sa akin. Ah, alam ko na. Bibili na lang ako ng vase na maliit para dito ko na lang ilalagay yung mga bulaklak. Eh di naka-design pa yung table ko, di ba? Ang talino talaga. You're the best talaga, self. Hinayaan ko lang muna ang bulaklak doon at inayos ang schedule ni Maxwell for today. Mamayang lunch break na lang ako bibili ng vase. Juliana's POV. Pagbalik ko galing lunch break, daladala ko na sa paper bag ang vase na nabili ko. Kaso pagbalik ko wala ng table ko. Natanggal na ba ako sa trabaho? Hala, eh ang mga gamit ko nasaan? Oh my God, ano bang nagawa kong mali? Alexa, nasaan ang table ko? Nagpapanik kong tanong at niyugyog niya. Kalmahan mo, girl. Hala, fire na ba ako? Bakit di ko alam? May nasasasante bang walang alam? Ang OA mo, ha? Yung table mo, pinapasok ni Sir Maxwell sa loob ng office niya. Ha? Bakit daw? May mali ba akong ginawa? Girl, hindi ako si Sir Maxwell kaya hindi ko masasagot yan. Itanong mo na lang kay Lucifer, nandun siya sa office niya. Sabi niya. Huminga ako ng malalim, kinakabahang kumatok sa office ni Maxwell. Sir, pinapasok ko po sa utilities yung table ko? Yes, and how many times do I have to tell you to call me Maxwell? You can also call me babe. Natahimik ako sa tinuran niya. May nagwapo ba ako mali sa trabaho ko? None. Eh bakit? Because I don't want those male employees to go to you every single chance they get. Ayoko may lapit na lapit sa'yo. I should be the only guy that can go near you and even hug, kiss and touch you. Walang iba, Juliana. Ako lang. Akin ka lang. Sorry po, sabi ko at napayoko. Yes, be sorry. Bakit ba kasi ang ganda-ganda mo? Bakit ang sexy mo? Bakit ang bait-bait mo? Bakit kasi nagkakagusto ako sa even yung mga lalaki dito na may asawa at anak na? Why are you so gorgeous, baby? Napatingin ako sa kanya nung hawakan niyang mukha ko sa magkabilang kamay niya. Sakop na sakop ng kamay niya ang mukha ko. Ang laki ng kamay niya, shit! Nakakatakot kapag humampas sa'yo. Hinalikan niyang noo ko at tumiwali na sakin. Pakiramdam ko, tinanggalan ako ng hangin sa katawan dahil sa pagkakalapit namin dalawa. So paano pa ako makaka-focus sa trabaho kung nasa loob na mismo ako ng office niya? Laking pasanamat ko nang bumalik siya sa table niya dahil tumunog ang laptop niya, meaning may meeting siya. Ako naman umupo sa swivel chair ko at inayos ang bulaklak doon sa bagong bili kong vase pagkatapos nalagyan ng tubig yon. Nalagay ko ang vase sa table ko at inarrange ang bulaklak doon hanggang sa makontento na ako. Langhap na langhap ko, yung halimuyak ng bulaklak na nasa table ko lang kaya hindi ko mapigilang di mapangiti. Hindi ko alam pero relaxing para sa akin ang amoy ng bulaklak. Tsaka mahilig talaga kasi ako sa bulaklak. You love it? Napatingin ako sa boss ko na kanina pa palang nakatingin sa akin habang nasa meeting niya. Dinig na dinig ko mga nag-i-English sa laptop niya, ang mga ka-meeting niya. Po? The flowers I gave you, you love it? Thank you po, sabi ko at gumiti ng tipid. I can see flowers make you smile and I want to see your smile every day. Di na ako nagsagot dahil nag-amute na siya at nag-focus sa meeting niya. Napansin ko rin nakababa yung blinds na laging naka-open na nasa labas pa yung table ko. Paano ko makakatawag kay Francine ito? Lalabas na lang siguro ko kada break para tawagan siya.
After ng meeting niya, ramdam ko ang titig niya sa akin habang tahimik ako nagtatrabaho dito. Are you going to straight after work? Yes po. I will drop you from now on. We will go to work and we will go home together. Po? Hindi pwede. And why is that? Susunduin ko lang po ang kapatid ko at ang anak ko. Tumawag sa akin si Francine habang bumibili ako ng vase at sinabing sila ni kuyang magsusundo sa akin mamaya. Monday then? Alam ko naman ang bahay ninyo. Kinakabahan ako sa sinabi niya. Paano kapag nakita niya si Francine? Anong sasabihin ko kay na tita? Ano ang sasabihin ko kay kuya? Hindi po ako sigurado kasi baka ihatid sundo ako ng kuya ko or ng tito tita ko. Protective, I can say. I can talk to them. I will assure them that you are safe with me. Why don't we go to your house together right now? Po, bawal po eh. Hindi sila tumatanggap ng bisita. Oo, hindi nga. Your family doesn't accept visitors? Weird. Para siyang di makapaniwala sa mga sinasabi ko. Halatamang confusion sa mukha niya. Opo, weird nga sila. Ayaw nilang may bisita. Opo, tama kayo. Weird talaga sila. Super. Shit, Juliana. Anong kalokohan ng mga pinagsasabi mo? May tao bang di matanggap ng bisita? Bullshit ka rin talaga minsan, self. Pero sana naman maniwala siya, Diyos ko. Mukhang dito ako masistress at di sa trabaho ko eh. Dapat na ba akong kumonsulta kay Rose at Alexa? No. Hindi, aasa rin ka nila at baka hindi pa sila maniwala kapag sinabi ko nag-confess si Maxwell sa akin. Oo, tama. Pagtatawaran lamang nila ako. Kaya mo yan, self. Strong independent woman ka, diba? Panindigan mong pusang gala talaga. Sino ba kasi nagpausa ng strong independent woman na yan, Diyos ko? Pagkatapos ng working hours, agad kong niligpit ang mga gamit ko dahil nasa baba na raw si Kuya at Francine. Halos mag-teleport na ako sa sobrang pagmamadali para walang makakita kay Francine. Since weekend naman bukas, nagpalit ako ng damit at tumiretso kami sa coffee shop. Siyempre kasamang bulinggit kong parang tertiary kung makayakap sa akin. Nandun siya sa office kasi dinala ni Ate Danaya na yung isa nilang aso kaya nakikipaglaro siya doon. Si Kuya naman tumutulong sa mga barista since yun yung passion ni Kuya at expert siya sa pagbabarista. Baka naman malunod ka sa lalim ang iniisip mo. Ma'am Tiffany, hello po. Sabi ko at ngumiti. Tsaka umayos ng upo. Para kasi akong nalugi nakatulala sa labas. Sabo nakaupo dito sa gilid. Care to share? Po? I'm a retired psychiatrist and I believe in the saying that it's better to open up to a stranger because they won't judge and I never judged you. So, care to share? Huminga ako ng malalim. Iniisip ko magsasalita ba ako o hindi. Sige, mukhang hesitant ka. Do you know kung bakit ang gaaran loob ko sa'yo? Bakit po? Because I was also a single mom. Supposed to be a single mom. Po? Totoo po? Ano pong nangyari? I was 20 that time and my ex-boyfriend raped me. I was a virgin until that time he raped me. Nagbunga yun because no protection was used and I was not safe that time. Tinakbuhan niya ako and I was left with nothing. Buti na lang, my parents had my back that time. Then I was 6 months pregnant when I met my husband. He was a mere stranger and he was my mom's patient. Nakita lang kami sa clinic ng mom ko kasi my mom was a psychiatrist. Then, Cupid did his magic. He was willing to accept my child as his. Kaso nung nanganak ako, my supposed to be firstborn has no heartbeat. He died in my womb. I got depressed but my husband never left my side. He was mourning with me kahit hindi naman niya anak yon. Pero nag-aaral ako while pregnant. Homeschooling, so yon. After I got my license, he proposed to me and we got married. At ngayon, may dalawa na kaming anak. Parehong lalaki and they know my story. Binibisita rin nila yung kuya nila kapag birthday slash death anniversary niya. We all gather sa puntod niya. Sorry po. It's fine. Past is past. What's important is that he's always in our hearts. How about you? Bakit mukha kang nalugi dyan? Pareho lang naman po tayong tinakbuhan. Pero hindi po ako na-rape. Pareho po namin ginusto yun kaso iniwan ako ng ex ko sa Erin nung usapang responsibilidad na. Tinaboy din po ako ng mga magulang ko. Si kuya, tita, tito at ate Diana ang umalalay sa akin mula nang malaman nilang buntis ako. Lumaki si Francine na sila yung kinikilalang pamilya. Di na rin po ako nakabalik sa pag-aaral kahit gusto akong pag-aralin ng kuya ko. Feeling ko po kasi majajudge ako eh. Kaya sabi ko po yung perang may ipon is ipanghanda na lang sa pag-aaral ni Francine. 10 taon pong lumipas, wala akong tinanggap na lalaki sa buhay ko. Kasi nakafocus na ako kay Francine. Siya yung naging buong mundo ko at ayokong may manakit sa kanya kasi ayokong maranasan niya yung naranasan ko sa mundong to. Sabi ko pa, kung kailangan itago ko siya para maprotektahan gagawin ko yon. Hanggang recently po, actually kanina lang,
Yung boss ko po umamin sa akin na gusto daw niya ako and such, eh hindi ko naman po alam ang gagawin ko kasi alam ko nagugustuhan niya ako kasi hindi niya alam na may anak ako at single mom ako. Then tell him. Natatakot po ako eh. Baka husgahan niya ako at tanggalan ng trabaho, eh may anak po akong binubuhay. Ayoko naman pong iaasa kay kuyang lahat. He is an idiot if he do that. Sometimes we will know people's motive kapag nagpakatotoo tayo. I am not saying sinungaling ka. That's a white lie for you to protect your daughter. Totally understandable. Kasi kahit ako, ganun ang gagawin ko. But Juliana, let yourself be happy too. Not just with your daughter kasi kahit sinong ina. Kasiyahan ng anak and I admire you for that. Pero you also have your personal life. I don't see anything wrong para pigilan mong sarili mong sumaya. Kung gusto mo rin naman siya. Let him. Be true to him. And once you tell him the truth, observe. Ganun lang yon. Kapag may mali, bitaw. Napatingala na lang ako sa sinabi ni Ma'am Tiffany. Juliana's POV. Hanggang ngayon, napaisip ako sa sinabi ni Ma'am Tiffany. Gustoin ko mamagpakatotoo kasi natatakot ako. Baka biglang mawala siya sa akin. Na hindi ko alam kung bakit natatakot akong mawala siya sa akin. Masyado pang maaga para panagutan ng mga puso ko. Sa labas ng opisinang to, isang napakasungit na boss ni Maxwell. Kaya nga Lucifer ang tawag sa kanya eh. Bubulyawan ka niya kahit nasa kalsada pa kayo. Kahit nasa gitna kayo ng maraming tao, basta mali ang ginawa mo. Pero sa loob ng opisina niya, para siyang maamong tupa sa akin. Para ko nagkaroon din ng anak. Dahil ang clingy din niya katulad ni Francine. Katulad ngayon, pagkatapos bulyawan yung mga finance kanina sa meeting nila, ito ang nakayapo sa akin pagkasara ng pinto. Hinila pa ako papunta sa upuan niya at pinaupo ako sa hita niya. Tsaka siya yumakap sa bewang ko na parang batang pinagkaita ng candy. They deserve what I did, right? Hindi, sabi ko. Are you siding with them? You should side with me, baby. Hindi nila deserve yon. You want the report to be perfect. Walang perfect sa mundo. Kahit ikaw nagkakamali. Kahit ako nagkakamali, pero never mo akong binulyawan. Because I love you. And that's biased. Hindi ka dapat biased sa kung sino lang yung gusto mong itrata ng maayos. Dapat pantay-pantay lahat. Mag-sorry ka sa kanila. No, I would never shit do that. Mukha nga mo, Maxwell. Oo, nasanay na akong tinatawag siya sa pangalan niya kapag kami lang. Halos 3 buwan na rin magmula nang umamin siya at ganito na lagi niyang ginagawa. Fudge! My name sounds sexy when you say it. Sabi niya at tinalikan ako sa leeg. Diyos ko, Lord Heart, magtigil ka nga, kumalma ka, please. Para ako nang hina sa mga halik niya ngayon. Shit! Magtigil ka. Mag-sorry ka sa kanila kasi hindi nila deserve masigawan mo. Nag-effort sila para gawin yung report na yon tapos ipaparamdam mo lang sa kanilang basura yon. Because what they did is trash. Hindi yun yung gusto kong makita. Ipaliwanag mo ang gusto mong makita sa mga reports nila. Dahil hindi sila si Madam Auring para hulaan ang gusto mong makita sa report. Learn to communicate with them. Hindi yung binubulyawan mo sila. Kapag hindi ka nag-sorry, hindi na kita kakausapin kahit kailan. What? Shit, no. I cannot even last a day without cuddling with you. Eh di mag-sorry ka. Ipatawag mo sila dito at mag-sorry ka. Tapos ipaliwanag mo kung anong gusto mong makita sa report. Nang mahinahon at maayos, sabi ko. Kinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin at naglakad pabalik sa table ko. Baby, come back here. Pagmamakaawa niya. Ipatawag mo sila at mag-sorry ka at kausapin sila. Sabi ko habang nagsisimulang gumawa din ng report para sa meeting ng mga secretaries mamaya. If I do that, we will cuddle? Gawin mo muna. Ah, fine. Pasalamat ka, mahal kita. Eddie, thank you. Pasagot ko na lang na siyang kanyang kinainis. Napansin ko nagtatype siya sa laptop niya kaya hindi ko na siya inistorbo. Pareho kaming nanahimik. Araw-araw, may bagong bulaklak sa vase ko dahil mas baaga siyang pumapasok sa akin. At may dala na siyang coffee para sa aming dalawa. At rin naglalagay ng bagong bulaklak sa vase ko dito sa table ko. Kaya mas nasisiyahan ako mag-work dahil sa mga bagong bulaklak na nakikita ko kada araw. Nang matapos ako sa report, kinuha ko yung notebook ko, ballpen at phone, at saka tumayo at takmang lalabas na ng pinto. Where are you going? May meeting kami nila Rose ngayon at pupunta na po ako ng conference room dahil nagpiping na sila sa akin. Sabi ko, sakto naman may kumato. Come back quickly, please. Depende sa meeting, sabi ko at binuksan ng pinto. Binati ko sila at lumabas na. Sila na may pumasok sa office ni Maxwell. Inihintay ko lang na mag 5 p.m. kasi sasamahan ako ni Rose at Alexis sa mall para bumili ng regalo para kay Francine.
Birthday niya sa Sabado at 11 years old na siya. Matagal na kasi niyang gustong magpabili ng kwintas katulad ng sa akin, kaya yun yung binilhan ko. Habang naghihintay ng oras, pabalik ko galing sa meeting namin. Biglang kumatok at lalaki ang mata ko sa nakita kong pumasok sa office ni Maxwell. Napanunok ako at hindi ko alam kung ano ba ang aking sasabihin. Nahalata rin ng gulat sa mukha ng ginang. Good afternoon po. Bati ko at tagbaw ng kaunti. Mom? Dad? What are you doing here? Mas lalo na laki ang mata ko sa tinawag niya nang dumating ang bisita. What? Siya yung isa sa mga anak na kinuwento ni Ma'am Juliana sa akin. Pusang tipaklong. Mas lalo ko nahiya. Do we need a reason to visit our son? Sabi ng lalaking kamukha niya. At dumiretso dito sa sofa sa office niya. She must be your new secretary? Tanong ni Ma'am Juliana. Yes, Mom. Dad, meet Juliana, my secretary. Juliana, meet my parents, Rico and Tiffany Monteverde. Para ako nanliit sa sarili ko. Hindi ko alam kung may kumirot sa dibdib ko na ipakalala niya ako secretary. Totoo naman eh. Secretary lang naman talaga niya ako sa harap ng marami. Even sa harap ng parents niya, yun lang ako. Sa harap ng maraming tao, kahit sino naman kasing lalaki, mahiyang ipagmalaki ang katulad ko. Dalo unang-una, hindi ako mayaman. Pangalawa, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. At pangatlo, single mom ako. Na talagang nakakahiya sa side niya. Yun lang ako sa harap ng maraming tao. Kung ano man ang namamagitan sa amin, ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa, mananatili na lang yung sekreto sa pagitan naming dalawa. Hanggang doon lamang yun at masakit man, pero kailangan kong tanggapin. May gusto po ba kayong inumin? Coffee, tea, juice, soda? Pag-aalo ko. No need, Iha. Hindi naman kami magtatagal. Thank you, we just really visited our son. Sabi ni Ma'am Tiffany. Sir, ma'am, lalabas lang po ako. Just call me po if you need anything. Dali-dali na akong lumabas at hindi na hinintay pang sasabihin nila. Dumiretso ako sa elevator, umakit sa rooftop at doon tahimik na umiiyak. Para akong tanga, wala naman akong karapatan magdrama dahil totoo naman na sinabi ni Maxwell. Secretary naman talaga niya ako pero bakit ang sakit? Dahil ba nag-expect akong masyado? Pero bakit ako nag-expect na ipapakilala niya sa magulang niya base sa mga confessions niya sa akin? Eh sino ba ako para mag-demand? Isang hamak na secretary lamang naman ako. Hindi nakaka-proud ng trabaho dahil hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Sa ibang tao, wala akong alam at hanggang secretary lang kakayahan ko. Kaya mas okay siguro yun na ipakilala siya sa akin. Dahil baka hindi rin ako gusto yung magulang niya para sa kanya. Lalo na alam ni Ma'am Tiffany na may anak ako. Mother knows best, ika nga. Walang magiging proud sa akin dahil disgrasyada ako. Walang pera at hindi nakatapos sa pag-aaral. Agad kong kinapa ang phone ko. Tinawagan ang anak ko. Phone call lang. Nalayo ko makita niya akong umiiyak. Dahil iiyak din yun. She is my sanity. Mga salita na lang niyang papaniwalaan ko. Mommy, hindi ka po busy? Hindi po, baby ko. Pinilit kong ayusin ang pananalita ko para hindi siya makahalata. Baby, may tanong si mommy. Okay po. Proud ka ba kay mommy? Proud ka ba na akong mommy mo? Mommy, are you okay? Just answer, anak. Opo, super proud po ako kasi ikaw ang mommy ko. Tsaka you're the best mommy in the whole world po kaya. Kahit hindi mayaman si mommy? Opo, enough na po kay Francine yung mga ginagawa at binibigay mo po for me. Kahit secretary lang si mommy? Opo, kasi nag-work ka po para sa akin eh. Kaya proud po ako na ikaw ang mommy ko. Kahit na hindi nakapagtapos ng study si mommy? Opo, mommy. Basta ikaw po, mommy ko. Enough na po yard for me. I love you, anak. Mahal na mahal ka ni mommy. Mas love na love ka po ni Francine. Mommy, are you okay? Yes, anak. Okay na si mommy kasi nakausap na kita eh. Sure ka po? Yes po. Sige na, babalik na sa trabaho si mommy. Behave ka dyan, ha? Opo, mommy. Pinatay ko lang tawag at huminga ng malalim. Eh, hindi ko kailangan maging proud ng ibang tao sa akin. Sapat na sa akin proud ng anak ko. Kailangan maging proud ng ibang tao sa akin. Si Francine na lang ang buhay ko at wala nang iba pa. Sobra-sobra na siya para sa akin. At siya na lang katino ang natitira sa akin. She's making me sane every time may nangyayaring ganito. Magpo-focus na lang ako sa anak ko. Tama ng kahibangan. Juliana, gumising ka na sa katotohanan. Tama ng imahinasyon mo. Huminga ako ng malalim tsaka bumalik sa baba at tagpaka secretary. Juliana's POV.
It's the weekend, meaning birthday ni Francine. 11 years old ng anak ko at parang kahapon lang iniiri ko lang siya, tas ngayon, 11 years na nakakalipas. Binigay ko na rin sa kanya kaninang regalo ni Ma'am Tiffany sa kanya. In-excuse niya ako nung bago sila umalis sa opisina ni Maxwell. Liam na binibigay sa kanya regalo niya para kay Francine. Nabanggit daw kasi ni Francine sa kanya birthday niya today, kaya binili niya ng regalo. Mamaya ako nilang siguro ibibigay ang regalo ko sa kanya kapag bago kami matulog. Nahiya ako sa mga regalo nila sa anak ko. Ako yung nanay pero parang ako pa yung nagtitipid ng regalo para sa anak ko. Nakatago lang yon sa drawer ng bedside cabinet namin sa kwarto ni Kuya. Si Kuya binilhan siya ng dollhouse, si Ate Diane at Kuya Calvin naregaluan siya ng gusto niyang bag pamasok. Si Tita at Tito naman ang gumastos ng mga inihanda at ginamit ng materials para sa birthday celebration. Tapos si Rose naregaluan siya ng jumpsuit, Calvin Klein pang tatak. Si Alexa naman naregaluan siya ng rubber shoes galing Adidas. Tapos Ma'am Tiffany naregaluan siya ng napakayan ng relo at branded din. Diba? Ang bubongga na regalo nila sa anak ko. Samantalang ko, simpleng kwintas sa tig 500 lang sa mall. Since 500 lang din naman yung bill ko sa kwintas ko eh. Ayoko naman manghiram para lang bilhan ng regalo nila sa anak ko. Samantalang, ayoko rin namang bawasan ang savings na inopen ko para sa kanya. Pera niya yun eh, ayokong bawasan yun. Lalo tuloy ako naniliit sa sarili ko. Deserving ba talaga ako maging nanay niya? Sapat ba talagang naibibigay ko sa anak ko? Birthday ng anak ko at dapat lahat masaya. Pero nandito ako sa bayan ng kwarto namin. Naglalak at tahimik na umiiyak dahil ayoko mag-alala sila sa akin. Nagiging mabuting ina pa ba talaga ako sa kanya? Ka-proud-proud pa ba talaga ako? Na hindi ko maibigay yung mga gusto ng anak ko, yung mga gusto niyang gamit. Ibang tao pa yung nagbibigay sa kanya imbes ako dapat na nanay niya. Kala ko sapat na yung nagbibigay ko sa kanya pero sinasampal ako ng katotohanan hindi sapat yon at kulang na kulang pa. Isa naman nakukuha ng pera para maging sapat sa kanya. Bakit ba kasi ako pa naging nanay niya eh? Kung sana napunta siya sa mayaman na nanay, di ba? E di sana lahat ng gusto niya na ibibigay ng mayaman niyang nanay. Di sana siya nagtatsaga sa mga binibigay kong kulang na kulang pa. Mommy? Napatayo ako na marinig ang boses ng anak ko. Yes po. Nasaan ka po? Kanina pa po kita hinahanap. May kailangan ka po kay mommy? Wala ka po kasi sa garden, mommy. Namimiss na kita at saka gusto ko nandun ka rin. Hindi happy si Francine kapag wala si mommy. Sige anak, hihilamos lang po si mommy kasi kumati yung face si mommy eh. Bababa din po ako, una ka na doon. Okay po. Sabi niya at narinig ko sumarang pinto ng kwarto namin. Naghilamos ako hanggang mawala ang pamumula ng mata ko galing sa iyak at tagpunas. Bababa ako mangiti sa labi para di sila magtaka. Nag-e-enjoy bang baby ni mommy? Opo, kasi nandito ka po. Kasi po love na love ni mommy si Francine. Sabi niya at timakap sa leg ko. Napansin ko may kwintas siyang suot. Kaya nangunot ang nook ko at wala naman siyang kwintas ha. At kung makita man niya ang binili kong kwintas, hindi naman yon ganito. Ibang-iba yung binili kong kwintas sa suot niya ngayon. Anak, sino nagbigay sa'yo ng kwintas na to? Si Tito po. Di po ba ikaw nagbigay sa akin ito, Tito? Oo, bakit? Nag-allergy ba siya? Tanong ni Kuya. Di naman, nagtaka lang ako kasi wala naman siyang kwintas. Sabi ko, yun ang alang ireregalo ko sa anak ko, maunahan pa. So paano ko ibibigay yung kwintas sa regalo ko? Eh kung titingnan mo tong kwintas sa binigay ni Kuya, kala mo binili sa Pandora. Mukhang elegante and casual. Letter F yun, tas may crown sa itaas. Eh yung kwintas ko, simpleng heart locket, tas may picture niya sa loob ng locket. Tapos yung kanya, binili ko as picture namin together. Paano na? Baka itago ko na lamang yun at di ko na ibigay pa sa kanya. Nahiya ako sa anak ko. Minsan na lang siya humiling ng ganon, tas ang cheap pa na ibibigay ko. Mag-iipon na lang ako ulit, tas siguro, sa sunod na sahod, kahit tumukot ako ng 2K, pambili ng ganong kwintas din na medyo may class naman. Pasensya na anak ha, mahirap lang kasing nanay mo eh. Nang gumabi, nagsimula kami magligpit. Tumulong na rin ako sa mga may dinatitang magligpit ng ginamit na plato at mga pinaglagyan ng handa habang naglilinis ng katawan si Francine. Minsan naiya ako matend ng mga events sa school ni Francine. Kahit mga meeting, may times kasi, pakiramdam ko hindi niya ako nanay. Parang di niya ako deserve maging nanay. Minsan feeling ko isa lang ako sa mga katulong niya. Di naman niya pinaparamdam yon pero kasi prinsesang prinsesa namin si Francine na never kong naranasan sa mga magulang ko. Tapos ako naman tumutulong sa mga mates lalo na sa paghanda ng pagkain sa araw-araw. At lalo food niya. Para ko nahiya tuwing sinasabi ni Francine akong mommy niya. Feeling ko kasi di deserve ni Francine ang isang nanay tulad ko. Na hindi ko maibigay ang gusto niya.
Kapag magkasama kami sa mall, alam kong pinipigan niyo sarili niyang magturo na magturo kasi alam niyong walang perang nanay niya, which is nakakahiya. Nakakahiya ako bilang mommy niya. Anak ko yung nag-adjust para sa akin. Nakakahiya. Napakawalang kwenta kong nanay. Nakakahiya sa anak ko kasi nagpunta siya sa nanay na mahirap at walang tinapos. Pagkatapos kong tumulong magligpit, pumunta ako ng kwarto namin para maglinis din ang katawan. Nalatan ko si Francine na tulog na. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, kinumutan ko lang siya, tinilikan sa noo, tsaka ako lumabas ng bahay. Hanggang dito lang naman ako sa tapat ng bahay namin. Gusto ko lang mapag-isa at iiyak yung sakit na nararamdaman ko. Kala ko tapos na eh. Pero nakikita ko na naman ang sarili ko mag-isang umiiyak. Huling nangyari to nung pinahiya ako ni Maddie 11 years ago. Pero eto na naman ako at mag-isa nang iniiyak yung problema ko. Minsan gusto ko sumuko na lang eh. Kaso kapag sumuko ko, paano si Francine? Lumaki na nga siyang walang ama tapos iiwan ko pa siya, diba? Para ko namang sinungalngal sa bunbunan ko na wala akong kwentang ina. Minsan, dapat nilalabas mo yan eh. Di mag-isa ka lang nagdurusa sa sakit? Napalingon ako sa nagsalita at nakita si Sir Evan. Isa sa mga taong nakakaalam na may anak ako, pero hindi ako hinusgahan. Nalaman niya dahil may one time sinadjust daw ni Ma'am Tiffany yung coffee shop nila. Tapos sakto ako yung cashier at bigla akong tinawag ni Francine kaya nalaman niya. Sorry, I was late. May inasikaso kasi ako, yakala ko makakahabol ako. Dala ko pa naman yung gift ko for Francine. Sir Evan! Gulat kong sabi at napatayo. Just sit down. And it's just Evan outside the building. So, anong iniiyak mo? Share mo naman, para di sayang yung punta ko. Inyo rin po maiintindihan? Grabe, ginudge mo ako agad? Iintindihin ko para sa'yo, dali na. Let's sit down and share mo na yung problema mo. Hubinga ako ng malalim. Siya naman nag-defast sa phone niya at pinalektad sa bulsa niya at tumingin sa akin. Alam ko po, hindi mo alam yung pakiramdam ng ganto, pero yung feeling na akala ko sapat na yung binibigay, pero sinasambal ka ng katotohanan na hindi magiging sapat yun. Alam lang niya ang tukol sa amin ng kapatid niya at wala siyang pinagsabihan. Ayoko masira ang reputasyon ng kapatid niya dahil nagkagustos siya sa isang sekretary. Is that about my brother or you being a mom? Hindi ko po alam, basta pakiramdam ko, walang niisa sa mga binibigay kong sapat kahit kanino. Birthday ng anak ko, nakatanggap siya ng magaling ng regalo. I mean, isang beses lang sa isang taon mag-birthday ang anak ko, tapos cheap pa yung nabili kong regalo. Yung mga regalo nila umaabot ng 1,000 kasi nga gusto nila yung the best para sa anak ko. Pero ako mismong nanay niya, nabilhan ko siya ng regalo pero tig 500 lang yun. Did you give it to her? Hindi po. Baka bibili na lang ako ng bago pag nakasahod na ako. Yung kahit worth 2,000 na kwintas, nakakaya sa anak ko eh. Kasi napunta siya sa nanay na walang pera tapos hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nagpunta siya sa nanay na mahirap. Mas nabibigay pa ng kuya, pinsan at tita-tito ko yung mga pangangailangan niya. Eh ako dapat nagpo-provide nun kasi ako yung nanay niya. Naniliit ako sa sarili ko. Nakakahiya ako. Alam mo ba yung kasabihan na it's the thought that counts? Opo, pero ito yung first time po magre-regalo sa anak ko kasi simula ipanganak ko siya, ngayon lang ako nagtrabaho. Gusto ko naman yung memorable yung gift ko sa kanya. Ayoko naman isipin niya na first time ko lang alam magre-regalo, ang cheap pa. Yan ang iisipin niya kung ambisyosa siya. Pero mukhang di naman eh. I don't know your struggles, pero don't let your demons eat you up. Dapat mas matapang ka kaysa mga problema mo. Matapang ka, halata naman yun sa'yo eh. Mahina ako pagdating sa anak ko. Eh kay Maxwell. Bakit naman siya nasama dito? Well, he told me that you're back on being formal to him and ignoring him unless it's about work. What happened? Nagsimula raw yun ang bumisita sila ng mommy sa kanya. Ah, wala yun. Dumidistansya lang ako kasi akalam ko naman, temporary lang pagkakagusto niya sa akin. Tsaka sino ba naman magkakagusto sa tulad ko, di ba? My brother loves you, Juliana. Never pang nabalo ng ganun ng kapatid ko. Sa'yo pa lang. Bakit kasi hindi pa sabihin kay Maxwell na may anak ka? Ayoko. Natatakot ako. Baka bigla niya akong paalisin sa kumpanya. Ngayon pa nga lang ako nagbabawi sa anak ko eh, tas mawawala na naman. Kumpanya lang ba talaga? O pati sa buhay niya? Ewan ko sa'yo. Tsaka mas okay na tong umiiwas ako. Ayokong mas tumalim pa yung namamagitan sa amin. Ayokong masira yung reputasyon niya dahil sa akin. Dahil lang nagkagusto siya ng sekretary niya. So, I'm dating an ex-prostitute, Juliana. Mas marangal ang trabaho mo kaysa sa kanya noon. Pero tinanggap siya ng parents ko and now we're getting married next month. Maxwell and I doesn't care about what people will say. What we care is the girl we love. At kung sasabihin mong totoo sa kanya, for sure, mamahalin niya rin si Francine na parang tunay niyang anak. Ako nga, turing ko na kay Francine pamangkin eh. What more, my brother, diba? Ewan,
Ginugulo mo lang lalong utak ko. Umuwi ka na nga, baka isipin pa rin na ina ng bababae ka. Ay hindi, alam niyang pumunta ako dito. Sige na, Algona. Take my advice and I assure you, masasayang buhay mo. Looking forward to calling you sister-in-law. Sabi niya at umalis na. Pumasok na rin ako sa loob at natulog sa tabi ng anak ko. Juliana's POV. Nandito ako sa coffee shop pero hindi ko sinama si Francine. Dalang doon siya kila Ate Diana. Gusto raw kasi niyang makalaro mga aso nila kaya sinama siya ni Ate Diana doon sa kanila. Pinadalhan ko rin siya ng necessities niya in case na madumihan siya. Nag-out na rin ako dito at pauwi na sana na makareceive ako ng tawag galing kay Sir Evan. Sir? Juliana? Hi, I know it's Sunday today and family day but can you go to Maxwell's condo? Po? Bakit po? The last time nakausap siya ni na mommy, masama daw pakiramdam. Di rin siya umuwi sa bahay e nasa US ako for business trip. Sila mommy nasa Hawaii for their vacation. Can you please check? Nag-aalala kasi kami. Sige po, papunta na po ako. Pinatay ko kagad ang tawag at pumara ng taxi papunta sa condo ni Maxwell. Di na ako nagtanong sa reception. Dumiretso na lang sa elevator since alam ko naman yung unit niya. May spare card din akong binigay niya noon kasi minsan pinapadala niya sa akin sa condo yung mga files sa kailangan niyang pirmahan lalo kapag nasa ibang bansa siya. Pagkapasok ko sa unit niya, ang dilim-dilim. Hanggang sinapasunod ako ng tingin sa mga LED candles na sunod-sunod umilaw at Maxwell? Tanong ko. Hey baby, he said sweetly. Teka, tama ba itong nangyayari? Mukhang mali ata ako ng pasok eh. May surprise ata siya. Pa-apple talaga itong si Evan eh. Eksena tuloy ako dito. Baka girlfriend niya yung surprise niya tapos bigla akong umentrance. Naestatwa lang ako sa kinatatayuan ko. Di ko alam kung anong kinikilos ko. Sorry ha, wrong timing ata ako eh. Lalabas na ako. Sabi ko at papunta na sa pintuan nang magsalita siya. You got worried? Namiss ko yung boses niya tuwing nakikipag-usap sa akin. Yung malumanin na boses niya. Sa isang linggo kasi nag-iiwasan kami back to ibang being Lucifer siya maski sa akin. Sinusungitan niya ulit ako at super cold ng pananalita niya. Pati pagtrato niya sa akin kaya baka nagkakamali siya ng surprise na maumali lang ako nang dumating. Ha? I told Evan to call and tell you that I'm sick. The fact that you came here meaning you got worried na may sakit ako. Di ako makaimik. Totoo naman eh. Sobra-sobra ako nag-aanala kasi akala ko totoong may sakit siya. Pinapuntahan kanya sa akin. Yeah, I know, pero kung talagang wala kang pake sa akin, you shouldn't be here. It's not weekdays at wala ka sa office to follow order from him, but you are here. May point naman sa doon. Sorry, wrong timing ata eh. Sa labas lang ako tapos sasabihin kita kapag nakarating na yung isa-surprise mo. Ano bang itsura niya? This surprise is for you. Sabi niya at lumakad papunta sa akin. Diyos ko po, bakit naman ganito? Pinapakalma ko na puso ko eh. Pero bakit isang lapit lang yan ang lalambot na yung pader na binibuild ko sa paligid ko? I know hindi ko pa napapatunay na sarili ko sa'yo. My efforts are not enough to prove to you that I love you. Alam ko nasaktan ka nung pinakita ka na mommy na sekretary ko instead of something else. Yun ang totoo, so bakit ka magsisinungaling, di ba? Mahal kita, Juliana. At handa ako ipagsigawan yan sa buong mundo kasi gusto ko akin ka lang. I introduce you like that kasi iniisip ko baka ay mong ipaalam yung tungkol sa atin. No, baka hindi ka pa ready pero nang umalis ka, I told my parents that I love you. At kaya motivated akong pumasok araw-araw dahil nakikita kita at nasa loob ka lang ng office ko. My parents even want to meet you. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na kasi kapag handa ka na, ipagsisigawan ko sa buong mundong mahal na mahal kita at akin ka lang. Magpapapresscon pa ako kung gusto mo. Ganun ako ka-proud na ikaw ang babaeng mahal ko. I know words are not enough para patunayan yun sa'yo but can you please give me a chance? I want to be your boyfriend, Juliana. Nagulat ako nang lumuhod siya at binuksan na isang box na may limang bracelet. Kumalma ako ng konti doon dahil akala ko sing-sing na eh. Sasagot na sana ako nang biglang mag-ring ang phone ko. Ate? Juliana, sorry na talaga. Nalimutan namin sabihin yung maid allergic si Francine sa mais. May mais yung nilagang niluto niya. Ano? Nasaan kayo? Nandito kami sa ospital, nasa emergency. Tinawagan namin sila mommy at Kuya Leverin. Sorry talaga, ha? Sige, papunta na ako. Huwag niyo siyang iiwan, please. Oo, hihintayin ka namin. Binaba ko ang tawag at takmang aalis na nang maalala ko si Maxwell. Nakaluhod sa harapan ko. Sorry, I have to go. Agad akong umalis at tumabas ng building tsaka pumara ng taxi para pumunta sa ospital. Tahimik ako nagdarasal habang nasa taxi. Na hindi ko pinapansin yung pagtunog ng phone ko. Puno ng takot ang dibdib ko para sa anak ko.
Napakawalang kwentang ina ko talaga. Inuna ko pang lumande kaysa sa anak ko. Wala kang kwenta, Juliana. Tamang mga magulang ko. Wala kang kwentang tao. Pati anak mo, napabayaan mo. Lumuluha ako nung makarating sa ospital. Dumiretso na emergency para gilapin ang anak ko. Francine, oh my gosh! Umiiyak kong sabit, agad niyakap ang anak ko. Sorry talaga, Juliana, hindi namin sinasadya. Umiiyak na sabi ni Ate Diana. Okay lang, ate, aksidente yung nangyari. Sige po, ako nang bahala kay Francine. Salamat po sa pagbabantay sa kanya. Sabi ko at pinatahan ng anak ko. Stop crying na, nandito na po si Mommy. Hindi ka naiiwanan ni Mommy. Steep ka na, anak. Mommy, scared ako. Huwag ka ma-scared, andito si Mommy po. May masakit pa ba sa'yo? Mommy, hold my hand. Inawakan ko ang kamay niya na mahigpit at habang pinapatulog ko siya. Di rin naman katagalan nakatulog siya habang nakahawak sa kamay ko. Are you okay? Magiging okay lang ako kapag naging okay na si Francine. Sabi ko kay kuya. Magte-text ako sa boss. Juliana? Nanlalaki ang matangang tumingin sa nagsalita. Shit! Paano niya nalamang nandito ako? Paano siya nakasunod? Ano ang ginagawa niya rito? Literal na patayo ako sa gulat nang makita siya. Nakatingin siya kay Francine na may pag-aalala. Go on! Talk to him muna. Ako munang bahala kay Francine. Napalingon ako kay kuya. Ano bang ginagawa mo dito? Kinakabahan kong tanong. I followed your phone's GPS and it directed me here. Shit! Napabulong ako sa sarili ko. Go on, talk to him. Clear things out. Sabi ni kuya. Paano si Phil? I'll take care of Francine. If magising man siya, I'll explain to her. She'll always understand. Sabi ni kuya. Napabuntong hininga ako at lumapit kay Maxwell. Follow me. Sabi ko at dire-diretso ng lakad. Umabot kami sa rooftop ng ospital at doon ko lang siya hinarap. Umuwi ka na, wala kang mapapala dito. Wala kang mapapala sa akin. Sabi ko sa napakalamig na tono. What? I followed you here just to hear that from you? Wala naman nagsabing sundan mo ko eh. Ikaw tong sumunod dito eh. My heart says to follow you, Juliana. I think I deserve an explanation. Paano explanation? Na yung babaeng sinasabi mong mahal mo ay disgrasyada? Single mom? Maagang lumande? Mahirap. Di nakapagtapos dahil maaga nagkaanak. At pagiging sekretary lang ang kayang gawin? O ayan, narinig mo ng lahat. Sasasantihin mo na ba ako? Nagbago ba ang tingin mo sa akin? Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw. Lahat na lalaking duman sa buhay ko nagbabago ang tingin sa akin kapag nalalaman nilang single mom ako. At alam kong isa ka doon sa mga lalaking yon, kaya makakaalis ka na. Sabi ko at aalis sa sana nang higitan niya ako sa braso. Ano ba? Kailangan ako ng anak ko. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Makitid? Juliana, I can even give you both the life you both deserve. I just need an explanation. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit mas pinili mong itago? Bakit kinilaan mong iyakan mag-isa mga problema mo? At nararamdaman mo kung meron ka mang ako masasandalan mo? Sinasabi mo lang yan ngayon. Dahil nagugulat ka sa mga nakita mo pero marirealize mo rin na ayaw mo sa single mom. At mas mabuting hindi ka na makilala ng anak ko dahil ayokong masaktan siya at umasang magkaroon siya ng ama. Kaya umalis ka na. I know what I am doing. Mahal kita at kasama sa pagmamahal ko sa iyo ang pagtanggap ko sino't ano ka. Kasama sa pagmamahal ko sa iyong mahalin din ang anak mo. I can be a father to her. If you will just let me. Ano bang alam mo sa pagiging magulang? Panigurado mo, papagod ka lang sa amin. Binata ka, Maxwell. Huwag mong sayangin ang oras mo sa amin. Sa akin na may sabit. Please, Juliana, give me a chance. I will prove to you that I can be everything you both need. Please? Juliana's POV. Lola Tiffany! Masiglang pagbati ni Francine nang dumating sila Maxwell. Di ko naman siya sinabihang bumisita. Siya lang to nagpumumilit bisitahin si Francine. Laging tulog si Francine na kapag bumibisita siya. Pina-transfer niya si Francine sa presidential suite. Tumanggi ako nung una dahil wala akong perang pambayad sa ganon. Kaso biniyara niya lahat na magkakasa si Francine dito sa ospital. Pinakita lang niya yung resibo pero hindi binigay sa akin. You know each other? Tito Pogi! Anak, kilala mo siya? Sorry, Mommy. Francine, alam mong ayaw ni Mommy, diba? Sorry, Mommy. Huwag ka na magalit sa akin po, please. Explain to me muna. I will explain, pretty princess. Sabi ni Maxwell, kahit sinaman ko siya ng tingin. Don't be mad at her. I'm the one to be blamed. Nung sinadjust ko na sabay tayong pumasok at umuwi, na-curious ako kung bakit di kayo tumatanggap ng bisita. Kaya nagpasama ko kay Eva noon na pumunta sa inyo. She's the one who opened the gate together with Tita Emily.
Tapos I introduced myself and I told them that I want to court you. Akala ko protective lang talaga sila sa'yo since you're the bunso. Levi took the risk of you getting mad at him. Sabi niya yung approval daw is bukod sa approval mo. Dapat approve din daw sa isang pinaka-importanting tao para sa'yo. At doon ko nalaman that you have a daughter. I did everything to get her approval. Ako naghatid sa kanya sa school niya kaya napapansin mo. Late ako pumapasok nung before siya magbakasyon. I was also the one picking her up. You never knew kasi late kitang pinapauwi nun dahil ayoko malaman mo. Sorry, I should have told you. At hindi mo malang sinabi kay mommy? Eh kasi, mommy, I want you to be happy. Tito Pogi is so kind to me and treats me like his baby girl din. Tapos he loves me din po. He always tells me na he loves me like how much he loves you daw. Tapos kapag nasa work ka po, nung wala akong pasok, sinusundo ko ni Tito Pogi sa bahay. Tapos he's taking me on a date. Yung ginagawa din po natin. Sorry, mommy, at saka siya po yung nagbigay ng necklace sa suot ko ng birthday ko. Pero nag-change na ako, mommy, kasi sabi ko kay Tito Pogi, gusto ko same time na necklace kaya yung gift mo na po yung suot ko. At paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nakita ko po sa drawer. May nakalagay na name ko eh. Sabi ng mommy, kapag naka-name sa akin, meaning that's mine. Eh, this is mine po. Thank you kasi binili mo yung gusto kong necklace. Same na tayo ng necklace. Happy na si Francine. She said happily at tumakap sa akin. Tsaka mommy, Tito Pogi makes me happy din kasi yung mga ginagawa ng daddy ng mga classmates ko, ginagawa din ni Tito Pogi sa akin. Tapos kita pag tinatanong ng mga parents na nagsusundo sa school, kung ano ko si Tito Pogi ang sinasabi niya, daddy ko siya. Kaya masaya si Francine kasi birthday wish ko lagi, magkaroon na daddy super bait at yung love ako at ikaw. Si Tito Pogi yon, mommy. Pati anak ko, sinusulsulan mo? Sinamaan ko ng tingin si Maxwell na nakangiti lang. At ikaw, baby ko, akala ko ba may sakit ka pa? Bakit ang daldal mo? Ouch, mommy! Masakit po tummy ko. Ulo mo yung masakit kanina lang. Ay, yung head ko po pala, mommy, masakit. Ouch! Mommy, call me yung doctor, masakit yung ulo ko po. Di ko alam pero natawa na lang din ako sa kartihan ng anak ko. But wait, how did you know Francine, mom? Mas nauna kami nagkakilala kaysa sa inyo kaya huwag ka mag-inerta dyan. I am a regular customer sa coffee shop nila. I bought one time and Juliana was the cashier. Tapos she has this very gorgeous assistant that greeted me. So kada punta ko sa HHC, I'm going there for two reasons na. For coffee and to see this gorgeous princess. I got mesmerized by Juliana's beauty too. Kaya nga nirecommend ko sa iyo noon ang HHC for having the best coffee for you to meet Juliana. Kaso, working na pala siya noon as your secretary. Then why didn't you tell me nung after yung bumisita sa opisina ko, Juliana was there? Aba, hindi ako nang hihimasok sa buhay ng ibang tao. I respect Juliana's decision to keep it a secret. Wala ako sa posisyong magdesisyon para kay Juliana at Francine. It's her call. At kung ayaw ipasabi, then I will keep my mouth shut. Why don't you do talk muna? We will take care of Francine. Pwedeng ibaron dito pogi si mommy muna, princess? Opo. Masiglang sabi ni Francine. You've heard my side. What about your side? Kailan ko marinig? I had my first boyfriend when I was 16. We dated for a year at alam mo naman mga mapusok na kabataan that he got me pregnant without us knowing. Nalaman ko na nagpa-check up ako for me to take pills. Then, sinabi ko sa kanyang tinanggan niya and he broke up with me. Pinagkalat sa school na buntis daw ako ng ibang lalaki. Pinagmukha pa akong malandi. Tapos nalaman ng magulang ko that same day at tinakwil ako kaya nag-drop din ako agad dahil si kuya nagpapaaral sa akin noon. Sa parents namin dumadaan yung perang pang tuition at allowance ko. Actually expected ko i-disown ako ng mga magulang ko kasi I was always kuya shadow. Si kuya laging magaling, matalino, the best. My parents only see me as a palamunin. So yun, pinalayas nila ako then someone came and pretended to be my best friend until my 7-month ang birthday niya. In-invite niya ako and I became a clown to them. Doon ko unang narinig yung paniniri ng tao sa akin. Disgrasyada, maagang lumandi, pokpok. Alam ko hindi ako ganun pero nung magagawa ko. May ebidensya ng kalandian ko which was my tummy. Nalaman nila tita, kuya at ate din yan at simula nun sila ang umalalay sa akin hanggang manganak ako. Umuwi si kuya dito pero hindi naman nila alam na magulang namin. Tinago nila ako para protektahan ako. Gustoin ko man magtrabaho noon pa kaso sabi nila wag daw. Alagaan ko na lang daw si Francine at sila nang bahala. So yun yung ginawa ko hanggang sa gusto ko na talaga mag-work. Gusto ko makaipon para sa anak ko galing sa pinagtrabahuhan ko. Kaya nag-apply akong sekretary sa kumpanya ninyo. On Francine's birthday, Evan called me.
I was listening on his phone while you're ranting about whatever is happening to you. Totoo naman eh, wala akong kwentang ina. Tama mga magulang ko, wala akong kwentang tao. Alam mo yung feeling na nainggit ka sa ibang tao? Kasi yung mga regalo niyo kay Francine halatang pinaghandaan. Samantalang yung nanay niya, first time magregalo, 500 pesos worth of necklace lang kinaya. Pero that 500 peso necklace you gave, it means a lot to her. Sige, compare mo ha. Let's say the necklace I gave was worth 1,000 pesos. But can you see what she did? She replayed the 1,000 peso necklace because she wants what her mommy gave her. That 500 peso necklace worth a lifetime for her. It's always the thought that counts. Huwag mong tingnan yung halaga. Ang tingnan mo yung sayang maibibigay mo sa kanya, that's priceless. She wants everything you give her. Kung ano man na ibigay mo, it means a lot to her kasi alam niyang pinaghirapan mo yung pambili mo noon. She is considerate and she is like you. Buti siya yung siya nagman at ikaw ang kamukha niya. Kundi ang malas niya kapag nakimukha niya yung tatay niyang gago. Bakit ka nagstay, Maxwell? Kasi mahal na mahal ko kayo mag-ina. Kung itutulak mo ako pala, huwag mo nang gawin. Dahil lalapit lang ako na nalapit sa'yo. Sa inyo. Nandito na ako, Juliana, para sa inyo ni Francine. May masasandalan ka na. You don't need to cry alone just because you feel sorry for Francine. Kung ano yung pagkukulang ng ama niya sa kanya, sa'yo. Sa'yo, pupunan ko yon. Basta tanggapin mo lang ako sa buhay niyo ni Francine. As if may choice ako. Napamahal na sa'yo si Francine eh. Siya ang boss ko? Yes. Thank you so much. I promise hindi ko kay bibigong yung dalawa. He said while kneeling in front of me. Maxwell's POV. After work, inihatid ko si Juliana sa bahay nila. Well, I also go here to bond with Francine. Pero ngayon, nandito kami ni Juliana para kunin yung gamit na dadalhin niya sa trip namin to Paris for business. 1 week din kasi kami magsistay doon para sa business meetings. And may event akong attendan. I tricked her that I need my secretary para sumama siya. Pero plano ko rin talaga isama si Francine since wala pa naman siyang pasok. Napagawan ko rin siya ng passport kaya po pwede ko siyang isama. Bukas ang alis namin using our private plane. Mommy, Tito Pogi. She calls me Tito Pogi. Would it be better if she calls me Daddy na lang? But syempre, I will let her take her time. Ayoko ipresyo siya kasi all her life, if she only has her mom, kaya siguro nag-a-adjust pa siya. Anak, di ba nag-usap pa tayo kagabi? Aalis si Mommy at Tito Pogi bukas for work? Can I come? Please, Mommy. Ayoko lang 1 week, mamimiss kita. Francine said and cling her arms sa bewang ni Juliana. You wanna come with us? Agad naman tabango si Francine. Maxwell! That's her warning tone. Kapag sinama ka namin, will you promise not to get bored? Kasi Mommy and Tito will be there for work. Promise po, behave po ako. Niloloko ka lang yan ni Tito Pogi, anak. Huwag ka nakikinig dyan, sabi ni Juliana. Okay, pack your things. Nalaki ang mata nilang parehong nakatingin sa akin. Wala siyang passport, Maxwell. Anong pinagsasabi mo? Pinapaasa mo yung bata. I gave her Princeton's passport at gumiti. She already has. I got her a passport. Alam ko kasi hindi siya papayag na mawalay safe for 1 week. Pack her things kasi maaga pong alis natin bukas. I already asked for Tito, Tita, and Lovey's proposal. Approval na isama natin si Francine. As if on cue, bumaba si Tita Emily holding a small suitcase that I believe includes Francine's things. Oh, nandiyan na pala kayo. Ito na yung gamit ni Francine na impahe ko na. Andiyan na rin yung mga gamit niya panlamig. Tapos ito na yung bag niya for necessities na po pwede niyong i-hand carry. Hala, sasama po talaga ako? Hindi niyo po ako iiwan? Nakaimpake na at may passport ka na. Obvious naman, anak. Nako, kanina lang wala ka sa mood. Nagtatantrums ka pa kanina habang umiiyak. Lolo, shush! Pagpapatahimik niya kay Tito Joseph, kaya natawa kami. Nilagay ko yung mga maleta nila sa sasakyan ko habang nagpapaalam sila sa bahay nila. Kasi doon kami matutulog sa kondo ko para mas malapit sa airport. Maxwell, ingatan mong mag-ina ha? I assure you po, we'll bring them home safe and sound. That's good. Sige na, para makapagpahinga kayo. Oy, kulit, pasalubong ni Tito ha? Wala nga akong money eh. Natawa kami sa sinabi ni Francine. Pagkarating namin, pinagsaluhan lang naming tatlo yung take-out na bilili namin ni Juliana. Habang kumakain kami, di ko mapigilang mapangiti. Para kaming happy and complete family. Bakit ka nag-tantrums kanina? Narinig ko yung sinabi ni Lolo. Inaasar po kasi ako ni Tito that you will replace me na daw. Naniwala ka naman. Wala makakapalit sa baby ko, okay? Masyado kong pikon, anak. Mana sa'yo, Mommy? Mana sa nanay. Sabay na sabi ni Francine kaya't sinaman kami ng tingin ni Juliana. Suko na po. Sabi ko at inubos ng pagkain ko. You wash up. Ako na maghuhugas ng dishes.
Ako na anak, maglinis ka na ng katawan. This is not the first time na dito sila natulog sa kondo ko, kaya may kwarto na si Francine dito. Babe, I'll wash the dishes. You and Francine wash up, sige na. I said and kissed her forehead. Sure ka? Yep, I'm sure. Sige na, susunod ako sa kwarto after ko dito. Check on our things na lang so we can run to a nearest convenience store. Kung may kulang pa at need bilhin, I said. Okay, check ko na lang na ng gamit mo. Alright. Hey, pretty princess, where's Tito's kiss? Francine walked to me and kissed my cheeks bago sila umakit sa taas, and I did my thing with the dishes too. After I did the dishes, umakit na rin ako at mabilis na ligot, saka tumubay kay Juliana sa kama namin. Shit, why does she always smell so good? I wrapped my arms around her at pinaharap siya sa akin. You smell so good, baby. I whispered and kissed her earlobe. Tantanan mo ko, Maxwell. Maaga tayong gigising bukas. I did not let her stop me. I crashed my lips on very soft and sweet lips. It's addicting. My lips travel go to her neck. Maxwell! She moaned. I stopped from what I'm doing and looked at her lovingly. I know what we've talked about. I plan to keep that promise to you because I respect you very much. Ayoko isipin mo yun lang habol ko sa'yo. There are just some times that I'm sleeping but please wake up from the reality kapag alam mo na sumusobra na ako. Eh paano kapag gusto ko rin? Babe, promises are important, so I will stick onto my promise to you, okay? Okay, sabi mo eh. Matulog ka na. Kapag sumilip si Francine dito at nakitang gising ka, hello from the other side ka talaga. Fine, I will sleep. I told you to make sure tulog na si kulit eh. I automatically played dead when we both heard the door slowly opens. Mommy? Pabulong pang tawag sa nanay niya. Yes po. Is Tito sleeping? Yes anak, why po? I want to sleep beside you. I can imagine Francine pouting habang nagpapaawa sa nanay niya. I felt Juliana signal me to move backwards as she also moved. Kaya nag-move ako habang nagtulog-tulugan at naramdaman ko. Humiga si Francine sa tabi ng mommy niya. Sleep ka na, maaga tayong aalis bukas. Kapag ginising ka ni mommy, bangon agad ha? Yes, mommy. Good night. I love you. I love you too. Good night, anak. She turned off the lamp at natulog na kaming pamilya. Juliana's POV. Mommy, lamig. Kanina pa kaming natatawang naaawa kay Francine. Lamig na lamig talaga siya sa first time niya kasing pumunta sa ibang bansa at nasakto ang malamig ang panahon. Nakasot siya ng gloves at beanie niya kaya kaso hindi sapat yung kapal ng jacket niya. Di kasi namin expect na ganito kalamig. Kinuha ko yung extra kong jacket na sobrang kapal. Tapos tinanggal naman ni Maxwell yung scarf niya at inilagay kay Francine. Better, princess? Tanong ni Maxwell sa kanya. Tumango siya at yumakap kay Maxwell. Nagsumiksik sa kanya. Tito will carry you na lang. Tapos tomorrow we will buy your winter clothes. Naparunok ako sa sinabi ni Maxwell. Wala naman kasi akong dalang enough na pera. Napahugot nga lang ako sa savings ni Francine ng 5K eh. Di ko pa alam kung sapat ba yun. Kausapin ko na lang si Maxwell mamaya. Binuhat niya si Francine at nagpatuloy kami sa pagbaba ng eroplano. May sasakyang naghihintay sa amin sa baba. Si Francine naman kapit na kapit kay Maxwell dahil nilalamig nga. Bonjour! Buot-bati ng isang lalaki pagkababa namin. Bonjour, Antonio. How have you been? I've been good, Mr. Monteverde. That's great to hear. Anyways, this is my wife and secretary, Juliana, and our daughter, Francine. Pleased to meet you, madam. You have two beautiful ladies now, Mr. Monteverde. Gorgeous ladies. Yeah, sabi ni Maxwell. Hinapit niya ako sa bewang kaya't napabalik ako sa realidad. Did he just introduce me as his wife? Kailan pa ako naging asawa niya? Mauna ka nang pumasok. Sabi ni Maxwell kaya pumasok ako agad sa backseat at nagsettle. Sunod niyang pinapasok si Francine tapos panghuli siya kaya napapagitnaan namin si Francine. Habang nasa biyahe nakayaka pa rin sa kanya, nakatulog na si Francine, baka napagod siya sa biyahe. Halos hindi siya nakatulog masyado, parang idlip-idlip lang na na-excite siyang makapunta sa ibang bansa. Gisingin mo na lang. Sabi ko kay Maxwell na makarating kami sa hotel na tutuluyan namin. Hayaan mo na, baka napagod sa biyahe. Sabi niya at mababa na sasakyan na buhat-buhat ulit si Francine. Nagpakawala na lang ako ng buntong hininga. Natatakot ako. Nasasanay na si Francine sa presensya niya at pagpapakatatay niya sa anak ko. Nasasanay na kaming nandyan siya. Paano kapag napagod na siya sa amin? Paano kapag narealize niya na he deserves someone better? Paano kapag nagising siya isang araw that he wants us out of his life? Paano kami? Paano si Francine? Paniguradong sobra-sobra ako masasaktan kapag bigla niya kaming iniwan sa ere. Heist,
Inayos ko na lang ang room namin at nagpatulong sa isang room attendant na iakyat na ang mga gamit namin. Thank you. Pagpapasalamat ko sa room attendant at umalis na rin naman siya. Hotel ito na pagmamayari ni Maxwell dito sa Paris, kaya hindi naging mahabang proseso ng pag-aayos ng room dahil hiningi lang namin ang keycard in every hotel na may dedicated room sa pamilya Monteverde on the top floor at pili lang nakakakit sa top floor ng mga room attendant na naglilinis ng rooms regularly dahil VVIP rooms ito. Tinanggal mo yung jacket niya? Tanong ko. Yeah, I turned on the heater too so she would not get cold. We can buy her winter clothes tomorrow. Maxwell, wag na. Pwede naman siguro natin siyang iwan na lang dito sa hotel room. Basta may wifi, manonood lang yan siya ng favorite movies niya sa iPad niya. Kaya nga natin siya dinala dito para maipasyal din eh. Please? Wala kasi akong dalang sapat na pera eh. 5K lang dala ko. Hinugot ko pa yun sa savings niya. Hindi ko kasi expect na sasama din siya eh. Di sana na paghandaan ko. Baby, don't think about it. Kapag kasama niyo ako, wala kayo ni singkong duling na ilalabas, okay? Gusto ko kayong pagselbihan mag-ina. Let me, okay? Nakakaya na sa'yo eh. Naiya na ako sa'yo. Ang dami mo nang naibigay sa amin. Naibigay kay Francine. Sobra-sobra na nga eh. Because deserve niyo yun. Diba nga pinangako ko na ako magtataguyod sa iyong dalawa? I am just doing my job as your partner and Francine's dad. Hindi man siya sa akin pero for me, she's my daughter. Gusto ko ibigay na lahat ng needs and wants ninyo. Baka kasi mas spoiled na si Francine eh. Baka masanay, tas paano kapag... Naputol lang gusto ko pang sabihin nang halikan niya ako sa labi. Automatikong pumalibot ang mga braso ko sa leeg niya at tinalikan siya pabalik. Napatingin ako sa kanya na matapos ang halikan namin. Don't look at me like that. Like what? Baby, yung way ng pagtingin mo para kang bitin sa halik lang. You know how hard I'm stopping myself and controlling myself, kaya don't give me that look. Napangiti kaming pareho at tumingkayad ako para gawaran siya na mabilis na halik sa labi at niyakap siya. You're at it again. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hinding-hindi ko kayo iiwan? I know you have trust issues because of your experiences, pero I plan to keep my promise. Papanindigan ko kayong dalawa, okay? Thank you, Maxwell. Kasi ginawa mong iba yung sarili mo sa nakakarami. Ayoko lang maramdaman ni Francine yung mga nararamdaman kong pananakit ng mga tao sa akin noon emotionally. Baka makapatay pa ako kapag may nanakit ulit sa inyong dalawa. Walang pwedeng manakit sa mag-ina ko. Oo na, inaamin ko na. Nahuhulog na ako sa kanya. I love the way he owned us. He owned Francine like she's his own daughter. Pangarap ko lang dati na may isang tao magsistay sa buhay ko at ituturing si Francine na tunay niyang anak. Ang dumating, which is si Maxwell. Sana lang. Sana talaga. Umorder lang siya ng dinner namin sa restaurant sa baba at pinatid sa room service. Baby ko, gising na po. Kain muna tayo dinner. Anak, gising na po. Malambing kong pagigising kay Francine. Unti-unti siyang nagmulat ng mata at yumakap sa leeg ko. Gising ka muna, anak. Kain muna tayo dinner. Hindi ka po ba nagugutom? Gutom na po. Kain muna tayo. Ay sus, ang baby ko. Nagpapababy lalo. Sabi ko, tinalalayan siyang tumayo habang nakayakap siya sa akin. How's your sleep, pretty? Tanong ni Maxwell pero nakayakap lang siya sa akin at nakapikit ang mata. Hayaan mong magmuni-muni muna, sabi kong natatawa. Pinaupo ko siya sa upuan niya at nakatulala naman siya ngayon. Inihintay naman siyang bumalik sa wisyo niya. Are you okay, princess? Natatawang tanong ni Maxwell sa kanya. Tumingin lang siya kay Maxwell at wala sa sariling tumango. Sure ka, anak? Bitin tulog mo? Gutom na po ako, sabi niya habang nakapout. Let's eat. You get your food first. Tinulungan ko siyang kumuha ng pagkain niya at saka kumuha ng pagkain ko. May steak din in order si Maxwell at tiniwa-hiwa niya yon. Tsaka nalagyan ng mga plato namin. Thank you, Tito Pogi. Always welcome, pretty princess. Sabi naman ni Maxwell. Tahimik kaming kumain. Tayong si Francine lang yung daldal ng daldal habang kumakain. At nakakinig naman si Maxwell sa lahat ng sinasabi niya. Kaya't napapangiti na lamang ako. Para na rin talaga silang mag-ama. Do you want to come back here after Christmas? It's snowing here when it's Christmas season. Talaga po? Babalik tayo dito sa Pasko? Yeah, pwede tayong dito mag-celebrate ng Pasko lahat if you want. Opo, gusto ko po, Mommy, please. Hay nako, bahala kayo dyan dalawa. That's a yes, trust me. Dinig ko ang bulong ni Maxwell sa kanya, kaya't sinaman ko siya ng tingin. Yehey, makakakita na ako ng snow. Ubusin mo muna yung pagkain mo at baka ma-snow kita, anak, sabi ko.
Halata ang siya ni Francine tuwing kasama namin si Maxwell. Kapag nga hindi bumibisita si Maxwell sa bahay, hinahanap niya sa akin si Maxwell eh. Minsan, dumidirekta siyang tawagan si Maxwell sa FaceTime. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga na rin kami dahil balak niya nang igala si Francine bukas. Katulad na napagdesisyonan, gilalan niya kami ni Francine ngayong araw dahil bukas busy na kami sa mga meeting na pupuntahan niya at may event pa nga siyang pupuntahan. Birilhan niya ng mga dress si Francine at even dress na gagamitin namin ni Francine sa pupuntahan niyang event dahil gusto raw niya kaming isama para mag-enjoy daw siya. Wow, ang ganda! Manghang sa amin ni Francine nang makarating kami sa Eiffel Tower. Kahit ako namangha sa ganda na, tapos may mga ilaw-ilaw pa siya na parang tsamante, kumikinang epekto sa paglibot ng tower. Mami, picturean mo ako, please? Sabi niyang agad na nag-post. Pinicturean ko siya sa cellphone ko. Maski si Maxwell, pinicturean nga gamit ang sarili niyang phone. Agad kong pinalitan ang wallpaper ko ng picture ni Francine. Umupo kami para mag-picnic tatlo. Suot-suot na rin na Francine ang makapal na trench coat, gloves at beanie niya. Tapos binilhan pa siya ni Maxwell ng boots kanina, kaya hindi na siya nilalamig pa. Wala sa sariling napatay na ko sa Eiffel Tower at inappreciate ang ganda ng tore. First time ko makita to sa personal, sobrang ganda nga talaga. Napalingon ako na makarinig ng click ng camera at nakita ko si Maxwell nakangiti habang nagkakalikot sa phone niya. Selfie tayong tatlo, please? Pagmamakaawa ni Francine. That's a very great idea. Sang-ayon naman ni Maxwell. Wala na ako nagawa at gumiti na lang na mag-selfie kami sa phone ni Maxwell. Di man alata pero masaya ako. Lalo akong sumasaya dahil nakikita ko, masaya ang anak ko at super nag-enjoy kami. Kumain at naglakad hanggang sa antokin si Francine, kaya binuhat na siya ni Maxwell. Ang bigat-bigat kaya ni Francine. Sabi ko habang inaayos ang buhok ng anak ko, ang sarap ng tulog. Ikaw nga nabubuhat ko eh, si Francine ba kaya? Ewan ko sa'yo. Sabi ko at inirapan siya. I am just kidding, babe. Sabi niyang natatawa at hinapit ako sa bewang. Are you enjoying so far? Oo, masaya ako kasi kasama kita. Tapos nakikita ko nag-enjoy si Francine dahil kasama ka namin. Sabi ko at gumiti. I'm glad you both are enjoying. That is one of my goal, to make you both happy. Thank you, Maxwell. Thank you kasi dumating ka sa buhay namin ni Francine at tinanggap mo si Francine na parang tunay mong anak. This princess is such an amazing kid and I am more than proud na maging ama sa kanya. I am thankful iniwan kayo ng ama niya dahil kung hindi, baka mag-isa pa rin ako hanggang ngayon. Baka naman ang gusto mong sabihin eh, playboy ka pa rin hanggang ngayon. I am done with it. Tatlo na lang babae sa buhay ko. My mom, you and Francine. Sabi niya kaya napangiti ako. Paano kapag nalaman sa kumpanya mo yung tungkol sa atin, tapos yung tungkol kay Francine? I will protect you both. I promise you that. Tsaka wala silang pupwedeng sabihin sa'yo at lalo-lalo na kay Francine. Baka buong mangka ng Monteverde makalaban nila. Francine is ours, not yours only, okay? She's our daughter, understand? Tumango na lang ako at nagpatuloy na sa paglalakad. Last day namin dito sa Paris ngayon at si Francine enjoy na enjoy kasi puro kami business meeting dahil nakameet daw siya ng mga bagong tao. Si Maxwell naman naging lucky charm si Francine dahil naklose niya lahat ng deals sa pinunta namin dito dahil natuwa silang masyado sa kadaldala ni Francine. At ngayon nga nandito kami sa isang event, parang fashion event ata to, tapos naimbitan si Maxwell at si Maxwell sinama naman na kami. I am wearing a black fitted dress na hanggang mid-thigh. Tapos yung long sleeve kaya see-through na maluwag. Tapos black stiletto din at silver na clutch bag. Si Francine na may nakasuot ng maroon dress tapos white na sandals na may mahabang takong. Binraid ko lang ang buhok niya tapos sinuotan siya ng white na headband. Ako naman, nag-hire pa si Maxwell na mag-aayos sa akin kanina. Napahawak si Francine sa kamay ni Maxwell na nag-aayos sa akin. Tapos yung free arm ni Maxwell nakahapit sa bewang ko. Are you okay? Kinakabahan lang. Hindi naman ako sanay sa mga ganitong event eh. Relax, baby. You're the most beautiful woman here, including Francine. Sabi niya kaya't napangiti ako. Bago kami makaupo, may lumapit sa kanyang lalaki at nakipagbatian sa kanya. Oh, anyway, I'd like you to meet my wife, Juliana, and our little girl, Francine. Hi, nice to meet you. You finally tied a knot? Not yet, but soon to tie it with her. I am very much happy for you, Mr. Monteverde. Thank you. I will excuse myself.
Pinagila kami ng upuan ni Maxwell at napapagitnaan nila akong dalawa. Para ako nasa-sandwich sa kanila dahil si Francine nakayakap sa bewang ko habang nakaupo. Si Maxwell naman humahapit sa bewang ko. Sumanang tingin mo sa cupcake ka, sabi ko kay Francine. Tumingin siya sa amin at gumiti, kaya natuba kami. You want cupcake? Tanong ni Maxwell. Parang display lang eh. Nakakain po ba yun? Let's see. I'll get one for you, sabi ni Maxwell at pinisil ng mahinang ilong ni Francine. Mommy, magpapakasal po ba kayo ni Tito Pogi? Bakit mo naman natanong? Kasi diba, boyfriend mo na si Tito Pogi, tapos lagi kanyang pinapakilalang wife niya. Eh, hindi ko naman kayo narinig na nagsasabihan ng I love you eh. Meaning you don't love each other? He loves us. Eh, ikaw? Getting there, anak. Tsaka, action is better than words. You can say I love you to lots of people pero mahirap patunayan. So, mas mabuti patunayan mo sa kilos mo. Kesa salita mo lang, gets? Eh di, you love Tito Pogi? Kasi you're sweet to him eh. Tapos you care for him din. Tapos you kiss each other. Eh di ba people don't kiss if they don't love each other? Daldal mo, anak. Basta we will get there. Mas mabuting sigurado kaysa madaliin. Okay. Pero kapag nagpakasal kayo ni Tito, paano si Francine, Mommy? You will be with us, anak, syempre. Saan ka pa papupunta? Kung nasan si Mommy, nandun din si Francine, okay po? Gusto mo ba maging daddy si Tito Pogi? Eh, baka magalit siya kapag tinawag ko siyang daddy eh. Kaya Tito Pogi na lang. Eh di, talk to Tito, ask him. Communication is key, anak, diba? Opo. Then talk to him, ask him. Sabi ko, tinalikan siya sa noo. Okay, sabi niya. Sakto naman balik ni Maxwell dalang isang cupcake. Careful ha, baka madumihan yung damit mo. Paalala ko pa sa kanya. Come here, princess. Subuan ka na lang ni Tito para hindi na madumihan yung dress mo. Tumayo siya at lumapit kay Maxwell at sinubuan nga siya ng cupcake. How was it? Tanong namin. Ang sarap po. Gusto ko pa po. Let's go. Get some cupcakes for you. Sinam siya ni Maxwell para daw makapili ng flavor at bumalik silang may apat na cupcake na nakalagay sa plato niya. Naku, walang magre-reklamo mamayang masakit ang ipin ha? Sabi ko. Make sure to brush your teeth properly mamaya para hindi magalit si Mommy. Opo. Habang kumakain si Francine ng cupcake, inagaw naman ni Maxwell ang atensyon ko. I plan to extend our stay here for a day. Sa isang araw na tayo bumalik since Friday naman na bukas, para naman masulit yung bakasyon ni Francine bago siya mag-back to school. Eh, paano yung trabaho natin sa Pinas? I've talked with Evan earlier. Wala naman daw pipirmahan. I can attend virtually if may meeting schedule ako. Tinek ko ang phone ko, tinignan ko may meeting ba siya bukas na nakaschedule, pero wala naman. Wala ka namang meeting bukas. Naalala ko kasi minove mo yun next week eh. So, can we? Fine, oo na. I love you. You're the best. Sabi niya at mabilis akong hinalikan sa labi. Juliana's POV. Isang buwan na makabalik kami dito sa Pinas from Paris. Si Francine ang daming kwento kila tita. Bililhan din naman namin sila ng pasalubong. Actually, si Maxwell ang bumili. Di niya ako pinaglabas maski piso. Kaya yung hinugot ko na savings si Francine, buo ko rin ibinalik. Ngayon naman, nandito kami sa mall. Magde-date daw kami dahil si Francine. Hiniram nila Tita Tiffany para dalhin sa bahay nila. Kaya sinulit itong isa at niyaya ko dito sa mall. Magpapasama raw siya, bibili ng sapatos, tapos magde-date daw kami. Ewan ko dito san ako dinadala. Habang nagsusukat siya ng sapatos, tumingin-tingin lang ako sa mga nakadisplay. Baby, do you think this suits me? Napalingan ako kay Maxwell na nakatayo. Suot yung sinusukat na sapatos. Bagay naman na. Lahat naman ata bagay sa'yo. Thanks for saying that. Sabi niya, tinalikan ako sa noo. Ramdam ko ang tingin ng mga sales lady dito sa store na to. Sino ba namang hindi maingit, diba? Ang pogi ng jowa ko at sikat na businessman pa. Nakakapanlit minsan pero hinahayaan ko na lang sarili ko. Sana all pogi ang jowa. Dinig kong bulong ng isang sales lady. Juliana? Napalingon ako sa tumawag sa akin at nakangising nilingon ko siya. Pansin kong napatingin sa side ko si Maxwell habang kausap ang sales boy na kukunin niya yung sapatos. It has been a long time. Kamusta ka? Kung kamusta man ako, wala ka na doon, Jason? I've missed you calling my name. Sabi niya at napatingin pa sa paligid ko. Pina-abort mo? Bakit di mo ako sinabihan? E di sana binalikan kita? Timonyo ko pa rin pala hanggang ngayon. Ano pa lang ginagawa mo sa store ng mom ko? Looking for something? Make sure afford mo ha? Ladies and gents, please make sure she did not steal anything, ha?
Baby, found something you like? Napatigil si Jason sa pag-alis sa harapan ko nung lapitan ako ni Maxwell. Maxwell, wag ka mag-eskandalo, please. Pakiusap ko sa mababang boses. And who are you? Does it even matter? Ako kasi wala akong pakialam kung sino ka pa. Pulis ang kapitid ko and you are in my mom's store. Gumisi si Maxwell kaya mas lalo akong kinabahan. Yun lang ang pinagmamalaki mo? Eh wala ka palang kwentang tao eh. Brag something about yourself if there is any. Sino ka ba? Yabang mo ah. Hoy Juliana, ayus-ayusin mo yung kasama mo. Hey man, no one has the right to treat my girl like that. Maxwell said dangerously. Maxwell, let's go. Baka iniintay na tayo ni Francine. Pagpigil ko. I will answer your question, Juliana. Mendez is mine. And she did not abort her. She is our daughter now. Sa inyong dalawa, ikaw ang walang kwenta. She sacrificed her whole life for our daughter, but thank you for being such an asshole. Because they are both mine now. And I'm not an asshole like you. Kaya nga masayang mag-ina ko sa kakin eh. Well, you're shit rotting in. Huwag ka dito magyabang. I-check yung mga paper bag na dala nito. Baka mamaya, modus itong dalawang to. Oh, shit off. I can buy your life and be my shit bed. Ang hirap kapag hindi nagpapatalo. Ayaw talagang mapatalo ni Maxwell. May sagot sa lahat. Your brother is a police officer. One click on my phone and he's fired. Your mom owns this store. One call away and his store will shut down. In any of your mail. Fight me then. My cousin is the president of the Philippines. I can make him fire your brother. While what I can brag to you is that I can shit make your company and your whole clan bankrupt. Ethan Maxwell Monteverde, CEO of Monteverde Corporation, owner of this mall, father of Francine and Juliana's property. Remember my name, idiot. Because one of these days you're shit kneeling in front of me and my girl. Put that in your shit small brain. Binato niya ang mga paper bag na hawak niya kay Jason. Tinuhod ang sikmura niya. Let's go, babe. Sabi niya at tinilan ako. Maxwell, mag-usap tayo. I'm sorry, baby. Ayoko ng gulo lalo na kapag kasama kita at si Francine. Hindi ko lang talaga napigilan when I realize who the shit he is and the way he treated you. He treated you like a thief. Bilhin ko pang buhay niya eh. Pwede ba kumalma ka? Hindi ako sa Jason, sabi ko. Nandito na kami sa parking lot at nakasandal ako sa motor habang gigil na gigil pa rin siya dito. I'm sorry. Di ko lang talaga napigilan yung sarili ko. He said and hugged me. He even buried his face on my neck, sniffing my scent. Forgive me, baby, please. Ayoko lang talagang binabastos ka, tinatrato ng ganon. I never treated you like that. Eh, hindi naman ikaw yung demonyong yun eh. Ano ba nga asahan mo sa demonyo, diba? Tsaka hindi ako apektado sa mga sinasabi niya. Tapos sinabi ba yung tungkol kay Francine? Eh, hindi ko nga dapat sasabihin dahil wala siyang karapatang malaman ng tungkol dun. Hay naku, Maxwell, padalos-talos ka kasi. Sa sunod, bubusalan ko na yung bibig mo para hindi ka na makapagsalita. Babe, I'm sorry. Nanggalaiti lang ako sa galit. Anong gusto mong gawin ko habang ginaganon ka niya? Manood? You clearly know I would not stay still. Alam ko yon. Thankful ako kasi pinagtanggol mo ko and thank you for that. Pero sa sunod, ayoko nananakit ka ng pisikal, okay? Hayaan mo siyang lamunin ng konsensya niya. Deserve niya yon. Hayaan mo siyang unti-unting lamunin ng impyerno kung saan siya nababagay. At ayokong ginagamit mo yung connection mo at yung posisyon mo para lang ipagtanggol mo ko. Minsan naniliit ako eh. Baby, that's not what I mean. Ang ibig kong sabihin doon, gagamitin ko lahat ng connection ko, maiganti lang kita sa kanya. I did not intend you to feel like that. Alam ko, Maxwell, sinasabi ko lang ayokong manakit ka ulit, okay? I'm really, really sorry. Anong gusto mong gawin ko? Tuloy na natin yung date natin? You sure? Yeah. Sure ako. Di ko lang alam sa'yo. Sabi ko habang nakayakap sa kanya. I just feel like I want to cuddle with you. Okay ako kahit saan. Basta lang kasama kita. Your smell turns me on. Imbes magulat na tawa lang siya na mahina sa sinabi niya. Gusto ko babae ulit. Pagbibiru ko. Don't tease me like that. It's not calming me down. Can you forget what you promised me? Tanong ko. I promise you so many things. Alin doon? The no sex before marriage? Why? He asked in a husky voice. Diyos ko na, sa parking lot kami pero ang init-init. Buti nilang nasa madilim na part kami naglalandian. Patawarin mo si mommy anak. Haharot lang ako sa tito pogi mo. You have proved me and Francine enough. Sabi ko at agad niyang sinakap ang labi ko at umuwi na kami sa kondo niya.
Pagkarating namin sa kondo niya, hindi na naghiwalay pa ang mga labi namin hanggang makarating kami sa kwarto at makahiga sa kama. "Are you okay?" he asked again. "Super okay kasi kasama kita. Baby, don't think na sex lang habol ko sa'yo, ha? I love you so much, you and Francine. I know, and I love you too." Ramdam na ramdam kong natigilan siya sa sinabi ko. This is the very first time I told him those three words. "What? Did I hear it right?" Di makapaniwala niyang tanong. "Ano bang narinig mo? That you love me?" "Ha?" Pagmamaang-maangan ko. "Maybe I heard it wrong." Bago pa ako matawa ng malakas, umibabaw na ako sa kanya and I sat on him. Pareho kaming napaungol ng malakas dahil sa ginawa kong biglang pag-upo and his manhood entered me again. "I love you, I love you, and I love you too, Ethan Maxwell Monteverde," I said as I leaned on him to kiss his lips. At tumirit pa ang siraulo hanggang sa abuti na kami ng before dinner. Doon lang siya tumigil dahil susunduin namin si Francine para kumain kami ng dinner na sabay-sabay. Maxwell's POV. It's been how many months since Juliana and I started dating and how her and Francine completed my life just by their existence. And them being mine, I put her table outside as per her request, pero bantay sarado ko siya. Naka-open ang blinds ng office ko na directly makikita ang station niya. Alam na sa buong kumpanya ang relasyon namin and I wanted all of them na wag babasasin ang reyna ko, kundi akong makakalaban nila. I just got done with my meeting. I am not with Juliana kahit siyang sekretary ko. Naka-leave siya today kasi birthday ni Tito Joseph and pupunta kami sa private resort namin para doon mag-celebrate. Nag-leave siya kasi nag-prepare sila kanina at inihanda rin niya ang mga gamit ni Francine. Tapos susunduin na namin si Francine sa school. While walking to my office to get my things, my phone vibrated. From wife. "Tapos ng meeting mo? Sa school ni Francine na lang tayo magkita, papunta na ako." I did not reply at diretso ko siyang tinawagan. "Where is my I love you baby?" "I love you. Ayan na, huwag ka nang maarte. Tapos na bang meeting mo?" In-endorse ko kay Alexa yung mga work ko. "Yeah, she handed it over to me before my meeting and yes, meeting is done. I'll just get my things and I'll go there na." "Sige, sila tita daw nakarating na doon. Tayong lima na lang daw yung hinihintay." "Yeah, mom also informed me. Yung van ang gagamitin namin since Evan and his wife will go with us, okay?" "Okay, sige na. Malapit na ako sa school ni Francine. Ingat sa pagdo-drive, ha?" "Yes, baby, I love you so much." "I love you too." I hang up and head straight to the parking lot at nandun rin si Evan and his wife. "Tara na?" "Yup, diretso tayo sa school ni Francine." "Ha, bakit? Diba susunduin pa natin si Juliana?" "Doon na lang daw kami magkita. Alam mo namang matigas ang ulo nun eh. Buti nilang gamit na lang ni Francine yung dadalhin niya." We hopped in the van and the driver drove papunta sa school ni Francine. "Hindi na kami bababa, bro. Irritable si Mrs. eh." "Yeah, sure," I said and hopped off pagkarating sa school ni Francine. Agad akong pinagtinginan pababa ko ng van, pero wala akong pakialam sa kanila. "Hey, baby," I approached Juliana and kissed the top of her head. "Francine is not out yet?" "Hindi pa. 5 minutes daw," sabi ng guard. "Baka may in-announce lang sa kanila." "Sino siya, Juliana?" I heard someone ask but did not pay attention. "Maddie, si Maxwell. Maxwell, si Maddie. Schoolmate ko ng college." She introduced. That name rings a bell because she bullied my girl when they were in college. "Oh, hi. I'm Maddie Alcantara. Nice to meet you, handsome." "It's never nice to meet people like you. Shit." Maxwell Monteverde, Juliana's property. Pagpapakilala kong di lumilingon sa babaeng yon. "Did he know? I mean, back in college, you got..." Isang maling banggit ng pangalan. "Baka sa impyerno ka dalawin ng mga magulang at kaibigan mo." "Don't worry, Miss Shit. I know everything about my girl and there's our girl," I announced when I saw Francine stepping out of the school. "Mommy!" "Sige, Maddie. Una na kami," Juliana said and left her there para salubungin si Francine. "Tito Pogi, how's your day?" I asked and kissed the top of her head. Kinuha ko ang bag niya sa kanya at naglakad kami papunta ng van. Juliana got pregnant by another guy when we were in college while he's still in a relationship with Jason. Di talaga niya mapigil ang katinambunganga niya. Sinundan pa kami dito sa parking lot. Shit lang talaga. Kamalas-malasan niya. Si Francine lang ang tanggap kong madaldal. "Francine, halika, dali. May bagong laro si tita sa iPad. Laruin natin, dali." I secretly thanked Evan for distracting Francine. Magsasalita na sana ako nang bigla siyang sinampal na Juliana. "Deserve."
I said, supporting my girl. Alam mo, Maddie, sa tanang buhay ko, ang tanggap ko lang na madaldal at walang pre ng bibig ay ang anak ko. Pinagkaiba nyo lang, may utak yung anak ko, ikaw wala. Yung anak ko kasi inaalam yung tuloy nangyari bago tumalak. Samantalang ang isang walang lamang lata katulad mo, ingay lang ang alam. Kung balak mo akong siraan, siguraduhin mong totoong kwento sinasabi mo. Dahil kapag sinampal ko sa iyong katotohanan, baka sa mental kita sunod na makita. Oo, maaga ako nagkaanak, pero wala akong kinakahiya doon dahil tinaguyod ko yung anak ko. Pinili ko yung anak ko kaysa sariling kaligayahan ko. At sa tingin ko, walang nakakahiya. Sa pagpapalaki ko ng anak ko, samantalang yung ama niya, nagpapakasasa at nagbubuhay binata. Kaya bago ka tumalak, alamin mo yung katotohanan. I was about to open the van. Nang harapin niya ulit ang bitch na to. Oo nga pala, kapag sinasabi mo yan para ma-turn off si Maxwell sa akin, pwes, hindi din siya pumapatol sa talangkang katulad mo. Potak ng potak, walang binatbat. At oo, alam niya ng lahat yan. Di naman ako tulad ng iba dyan. Pinapaako yung anak ko sa ibang lalaki basta mayaman. Anak ko kasi, tinuruan ko makontento kung ano meron siya. At yung pananatili ni Maxwell sa tabi namin, choice na yun. May sarili siyang isip para mandohan ko, diba? Di naman ako demanding katulad mo. Alam mo, mas bagay kayo ni Jason. Bakit di mo sa kanya ipaako yung dinadala mo? Eh di ba patay na patay ka sa kanya? Mayaman ang pamilya niya, ipaako mo dun. Kung aakuin niya yan, pero that doesn't mean we're even. Kasi hindi ka maging katulad ko. First of all, you don't have a friend scene in your life. Second of all, you don't have a supportive family. Lastly, you don't have my Maxwell. Ingat ka na lang. Huwag sanang manahin ng anak mo yung basura mong ugali. Bars, shit, I said proudly and opened the door for my girl. Pumasok kami at nakita namin naglalaro si Evan at Francine sa iPad niya, habang hinaplos ng asawa ni Evan ang buhok ni Francine. Anak, hindi ka po nainitan sa uniform mo? Come here, princess. Dito ka na maglaro sa phone ni Tito. Sabi ko at inaline siyang lumipat sa pwesto namin ng mommy niya. Hubarin mo muna ang uniform mo. She always wears sandal and shorts inside her uniform. Ganoon ka-protective si Juliana kay Francine. She removed her uniform at tinupi ko yon tsaka nilagay sa bag niya. Pinalitan siya ni Juliana ng t-shirt para komportable siya. What happened in school? Nagpaalala lang po si teacher ng long weekend, tapos binigay yung waiver para po sa field trip namin sa next month. I get her bag at sinek yung mga notebooks niya kung nakaipit na waiver. I found it sa science notebook niya. Is that it? Opo, mommy, papayagan niyo po ako? I noticed that Juliana looked at the amount to be paid kasabay ng pagpasa ng waiver. Can mommy and tito join you sa field trip? I ask. Opo, maximum of 2 guardians daw po sabi ni teacher eh. Papayagan niyo po ako? Alam mo, tricks lang dyan para pumayag, princess? Paano po? Tanong niya kay Evan. Gayahin mo yung sign ng mommy mo, tapos ipasa mo sa Monday. Hingi ka pambayad kay kuya, solve ang problema mo. Sige, turuan ang pinagbabawa na technique. Sabi ni Juliana, tinampas si Evan. If papayag si mommy, para namin ibibigay yung payment? Ang sabi po ni teacher, yung parents or guardian daw po magbabayad sa accounting office. Tapos po may stamp daw na ilalagay. Tapos yun po yung ibibigay namin kay teacher. Let's let mommy decide, ha? Opo, Francine said. I will try to persuade Juliana later kasi minsan lang naman sila magka-field trip eh. I can support him financially pero ayokong pangunahan ang mga desisyon ni Juliana. Siya kasi yung boss eh. Juliana's POV. Pagkagising ko, mag-isa na lang ako sa kwarto. Nasaan sila Francine at Maxwell? Gumana na naman ba sila na wala ako? Agad akong bumangon at inayos ang higaan namin saka ako lumabas ng kwarto. Nakita ko nasa sala matatanda pati si kuya at sila ate Diana at tayong si Francine at Maxwell ang nawawala. Alam niyo po ba nasan si Maxwell at Francine? Lababas silang dalawa kanina kasi ang tagal mo daw magising eh. Baka nag-moment sa tabing dagat. Sige po, salamat. Sinuot ko ang jacket ko at lumabas saka nagsimulang hanapin ang dalawang yon. Di ko nga alam kung sasabihin ko ba kay Maxwell ang balita. Natatakot ako dahil nung huling may sinabi akong ganong balita ay iniwanan ako. Pero iba naman siya, di ba? He made himself an exemption, pero hindi niya naman ako masisisi. I've been in that hell and I don't want to experience that hell again. Di ko lang alam kung napapansin niya, pero kasi naging medyo clingy ako sa kanya. Minsan irritable, puro dress ng sinusot ko sa trabaho. Di na ako nagsusot ng mga pencil skirt ko na sobrang fit. Yung mga cravings ko naman, nabibili ko naman kasi binigay niya sa akin yung mga cards niya at kagamitin ko raw yun pambili ng gusto ko. Magagalit daw siya kapag di ko yung ginamit eh. E di ginamit ko sa cravings ko. Anak naman namin to eh. Yes, I am 2 weeks pregnant.
Nalaman ko lang kahapon. Kaya sinabihin ko siya na doon sa school ni Francine magkita at kaya nag-leave din ako para magpa-check up. I can see symptoms sa akin kaya nagpa-check up ako and it turns out that I am carrying another angel inside me for 2 weeks now. Sana lang di matulad sa dati. Habang naglalakad ako, may biglang nagdakip ng mata ko. Amoy pa lang, alam ko na kung sino to kaya napangiti ako. Ano na namang pakuluto? Just don't walk. Don't worry, we will guide you. Sa sinabi niya. Nakarinig ako ng mahinang hagikik na alam kong galing saan ako. Kapag ako nadapa, malalagot kayong dalawa sa akin ha? Sa akin ka lang dapat mahulog, hindi sa iba. Sabi naman ni Maxwell. Nanahimik na ako, tinintay na lang makarating sa paroroonan namin. Buti na lang, buhangin na lang nilalakaran namin. Masarap sa paa. Gusto ko ng shrimp. Later, baby. Nagugutom ako, Maxwell. Opo, ipagbabalik kita ng shrimp later. Sabi niya at tinalikan ako sa noo. Tapos isasawsaw sa toyo? Isn't it vinegar? Pakialam mo ba, itoyo gusto ko eh. I admit defeat, baby. Nang tumigil kami sa paglalakad, bigla na lang binitawan ang kamay ko. Huy, nasa na kayong dalawa? Puro mahihinang tawa lang naririnig ko. Maxwell, Francine! Mommy, stay still po. We're here lang naman eh. Si Mommy ang kulit. Bago ka magalit, remove the blindfold. I heard Maxwell's voice. Pagkatanggal ko ng blindfold, inadjust ko muna yung mata ko sa mga liwanag na nakikita ko. Bago ko na-realize kung ano nangyari, napatingin ako kay Maxwell na nakalukod sa harapan ko at sa pamilya naming dalawang nandito at ang anak kong nakapalapad ng ngiti halatang masayang-masaya. Nagkakasayahan lang sila sa loob kanina. Maxwell, mahinang sambit ko. Hear me out first. He said and started talking. Everyone knows how I was a playboy. A damn popular playboy who changes women as quickly as I changed my clothes. But that stopped when a very gorgeous girl applied to be my secretary. I am not perfect. I make mistakes but I promise to be the best for you and Francine. Wala akong experience but I'm doing my best to be a good father to Francine. Oo, hindi siya sa akin but I treat her as my own. All your life, ang ginawa mo lang isipin si Francine at alagaan siya. We can do that together. We can take care of her while I am taking care of you too. So, Juliana Mendez, will you marry me? Patuloy na ang luha ko sa pagtulog galing sa mga mata ko. Since I had Francine, hindi ko na nakita ang sarili kong inaalagaan at niyayaya ng kasal. Nabuhos na lang yung buong buhay ko sa pag-aalaga sa anak ko. Wala na rin naman sa akin nagsiseryoso kapag nalaman nila na may anak na ako. Ang nagiging tingin nila sa akin is malandi, pok-pok. Kaya yung mga lalaking dumating sa buhay ko noon, sex lang naging habol na never kong binigay sa kanila. Para sa akin, tama na isang pagkakamalit kahiyan. And Francine is that beautiful mistake I did. Siya ang pagkakamaling hinding-hindi ko pagsisisihan. Baby, nabalik ako sa kasalukuyan nung tawagin ako ni Maxwell. Matagal kaming nagtitigan bago ko unti-unting tumango at sinabi ang salitang gusto kong sabihin. I'm pregnant. What? Alata ang gulat sa mukha niya. I'm pregnant, Maxwell, and yes, I will marry you. I said while crying. Yun, nakadali rin. Napalingon kami kay Evan and I can see happiness in their eyes. Magiging big sister na po ako? Francine excitedly said and as nodded. Yehey! Baby, is it real? I'm going to be the dad of 2? I hummed and nodded. Sinot niyang sing-sing sa akin at nalidaling tumayo at saka ako sinunggaban ng halik at yakap. Fudge! I'll be a father of 2, did you hear that? Buntis ang asawa ko. She's, my wife is pregnant. Di siya makapagmura dahil sinasamaan ko siya ng tingin. I love you, baby. I love you, Francine. And our peanut so much. You completed my life. He said and hugged me again. Nakarinig kami ng hikbet na patingin kami pareho kay Francine na nakayakap kay kuya at umiiyak na sa tuwa. Baby ko, tawag ko sa kanya. Mommy ko, tawag niya rin sa akin habang umihikbet kaya tatawa kami. Come here, anak. Tawag ko sa kanya. Umiiyak siyang lumakad papunta sa amin. Princess, why are you crying? Happy po kasi ako maging big sister na ako. Tapos magkakaroon na kami ni mommy ng complete family. Lagi ko pong wini-wish kapag birthday ko na sana magkaroon kami ng complete family ni mommy. Kasi alam ko mas magiging happy si mommy tapos di na siya mag-isang mag-aalaga sa akin. Tapos may magmamahal na rin kay mommy tulad ng love na binibigay niya sa akin. Thank you, Tito Pogi, kasi niyaya mo si Mommy magpakasal. Tapos nagstay ka sa tabi namin. Tapos sinirato mo si Francine na daughter mo kahit di mo naman talaga ako daughter. Tapos kahit nalaman mo na may anak si Mommy, minahal mo pa rin siya kasama ako. Tapos lagi mo kaming pinagtatanggol. Tapos minsan pag busy si Mommy, ikaw yung umaten sa mga parents meeting sa school ko po. Thank you, Tito Pogi. I love you po.
I love you too, princess. Hindi ko kayo pababayaan ni mommy, okay? Lalo ko naiyak kasi sa murang edad niya, wala siya ibang hiniling, kundi ang kasiyahan ko. Akala ko ako lang naghahangad ng ganon, pero pati palang anak ko, yun yung hinahangad para sa akin. Masaya ako kay Francine kahit kami lang dalawa, pero pinangarap ko rin mabigyan ng tatay ang anak ko. Pinangarap ko na mabigyan siya ng buhay at masayang pamilya para lang di niya maramdamang may kulang sa buhay niya. At tinupad Johnny Maxwell. Since we're all here and mommy already said yes, ikaw naman ang tatanungin ko, princess. Nakatingin lang kami kay Maxwell habang nakaluhod siya ulit sa harapan ni Francine. I don't know if I deserve it, but I will try my very best to be the best father to you. I will never let you feel na iba ka kasi since I laid my eyes on you and mommy, you're both mine. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala akong pakialam kahit sabihin nilang you're not my daughter. Because for me, in my heart, my mind, and my soul, Francine is my daughter. Our daughter. You are mine. You and mommy are just mine. Always keep that in mind. I promise to not do things that will hurt you and mommy. I will always give everything to Francine. I can be your shoulder to cry on. I can be your best friend aside from mommy. I will protect you every single time. I will not let Francine feel unloved because I will always shower you and mommy my love. I promise to give my all and I promise to you everything you and mommy will need. Si Tito Maxwell lang dapat yung kailanganin ni Francine whenever she feels sad, happy and everything. Aside from mommy, kay Tito Maxwell ka dapat unang-unang pupunta if you need something. Francine just keep on crying habang hawak ni Maxwell yung kamay niya. He got something from his pocket at lalong umiyak si Francine nung makita kung ano yon. So since mommy said yes and making me the happiest boyfriend in the whole world, I will ask mommy's best friend, my Francine Mendez, can you change it from Mendez to Monteverde? And can we upgrade from Tito to Daddy? Halata ang gulat sa mukha ng anak ko. She always wants this to happen. Ito ang isa sa naging pangarap ng anak ko simula nang maging kami ni Maxwell. My heart is so full. Maxwell made himself an exception once again. He proposed to me to be his wife and he proposed to be my girl, to be her father. Totoo po? Umiiyak na tanong ni Francine. Kahit ako naman umiiyak kasi hindi ko ina-expect na gagawin ni Maxwell tong bagay na to sa anak ko. He doesn't just want me but he also wants my daughter. Yeah, if he will let me, I've asked mommy about this. Kaso naisip namin, why don't you decide for yourself? We don't want to force you to something you don't like. Opo, gustong gusto ko po. Gusto ko po kayo maging daddy na talaga. Gusto ko po na tawagin kang daddy. Awesome! Maxwell said happily and put the small ring on Francine's finger. Mommy, may ring din ako. Ang saya-saya ko po. Francine said and hugged Maxwell tightly. Thank you, daddy. That sounds the best when you say it. I love you and mommy so much. Di mawala-wala ang ngiti sa labi nito dahil sa lahat ng hirap na naranasan ko, sa lahat ng pagtitiis ko sa mga panghuhusga ng mga tao sa akin, dumating ang taong magpaparamdam sa akin that I deserve to be loved completely and wholeheartedly, and that's Maxwell. He is an exception from the waves of judgmental people. Maxwell's POV. Since I proposed to Francine and Juliana informing us about her pregnancy, I became very protective of her. I even started going home to them. Gusto ko sana sa bahay sila, kaso ayaw ni Juliana. May ilang daw siya, so I've talked with both of our families. And I informed them na kailan kong alalayan na mag-ina and decided na dito na ako sa bahay ni na Tita Emily uuwi. Pumayag naman sila. And my parents even told us na bibisita sila kahit every other weekends. Since bumibisita rin sila kina Evan because his wife is also pregnant and halfway on her pregnancy already. I love it even more when she got pregnant because she became very clingy of me. Ang sabi nila mama tita, baka daw ako ang pinaglilihaan ni Juliana. Kasi perfume ko lang din ang gusto niyang inaamoy. She loves my scent, kaya kapag may mga gathering sa bahay namin or family dinner, ako lang nagpapabango. She's very sensitive kaya hindi nagpapabango ang lahat. Even mom, she never go out without perfume but she's doing it kapag kasama si Juliana. They really care for Evan and its girls. Baby, can you come here? Tawag ko from the intercom. She lazily walked to my office while pouting na akala mo nalugi siya. Why? What's the matter? I asked when she leaned on me. I immediately closed the blinds dahil ayaw niyang may makakakita sa amin. She sat on my lap and buried her face on my neck while hugging me. Is there something wrong? Sunduin na natin si Francine. I missed her, she said. I caressed her 4-month tummy and kissed her cheeks. I love it whenever she is clingy to me. My 1 hour pa before her dismissal, babe. I already told the driver and her guard to bring her here after her school. Are you sleepy?
Nagugutom kami. Gusto namin ng singkamas. That is one of her cravings. Singkamas. Tapos sinasasaw sa bagoong. Let us buy your singkamas then. We'll buy sa sinasabi mong bilihan niya ni Nana Rose before or we will go home. May trabaho pa akong tinatapos. Hindi pa tayo po pwedeng umuwi. You can continue that tomorrow. No. Matatambakan ako ng trabaho kapag pinagpabukas ko. Magagalit kami sa'yo kapag natambakan ako ng trabaho. Should we hire your assistant? Ayoko. Gusto ko ako lang kasama mo. Tsaka tinawag mo, bawal iba. She said while pouting and frowning. My big baby is jealous. I love it. Natutuwa kong sabi. I love her being possessive of me. Lahat ng yan nangyayari lang ngayong buntis siya. Let's go buy your singkamas. Ayoko nagugutom kayo ni baby. She stood up kaya tumayo na rin ako at kinuha ang phone at wallet ko. Tsaka kami lumabas ng office ko. Susundo kayo? Danielle asked. Nope, bibili ng pagkain ni Mrs. Sabi ko, tinapik siya sa balikat. Ah, kaya pala nakabusangod? Anyway, executive meeting at 3 p.m. Don't forget. Yeah, it's on my schedule. I said that umalis na kami. We used the VIP lift pababa ng lobby. The employees are greeting us and my pregnant fiancé being kind, she's also greeting them kaya wala silang nasasabi sa kanya kasi she is really mabait. It's not because I warned them but she's really friendly kaya nagtataka kung lumaki siyang walang kaibigan. She was a shy girl para nung nag-aaral siya. I also plan to ask her to go back to studying. Gusto kong matupad niya mga pangarap niya. Tsaka nandito naman talaga ako to take care of our kids. Ang baho ng pabango. She said and buried her face on my chest at yumakap sa akin. Who? Hindi ko kilala, basta nakasalubong lang natin. Ang baho, nasusuka ko. Smell me na lang until you calm down. I said and kissed the top of her head. Nang kumalma siya, nagpatuloy kami sa paglabas ng building. At naglakad papunta doon sa may binibilhan daw nila noon ng singkamas and mangga. Noong time na tumatakas pa siya sa akin during working hours. Buntis na siya noon. We arrive at the stall at mukhang suki na siya dito. Singkamas, Miss Puti? Opo kuya, tas dabihin mo ng bagoong ha? Ikaw pa ba? Nasaan sila Miss Kulot? Hindi sila makaalis sa pwesto nila eh. Baka mamaya bababa na yung dalawang yon. She said. The vendor started slicing the singkamas she chose and put it inside the plastic. Naglagay ng another plastic that has bagoong in it. Magkano kuya? Ay padagdag ng dalawang mangga. Singkamas at mangga? Hindi ba sumakit ang tiyan mo dyan, babe? Kung yung mangga para kay Francine, para hindi na tayo bababa mamaya. Mangga is Francine's favorite. Okay, okay. Magkano lahat? I asked the vendor. 75 pesos po lahat. The vendor said na ibigay sa amin yung plastic na naglalaman ng singkamas at mangga ng mag-ina ko. Salamat kuya. Pagbalik namin, nandun na yung in-order kong lunch namin. She's craving for tempura daw, kaya I ordered lunch for us that has tempura. Maya-maya rin dumating si Francine. Nananakbo papunta sa table ng mommy niya kaya't napatay na ko sa orasan. Mommy, daddy! Baby! Itong mag-ina na to, akala mo isang taong hindi nagkita. Kung magkumahog na magyakapan. You're dismissed early? Tanong ko. Opo, kasi may meeting sila teacher. Amoy mangga. Let's eat proper lunch first bago nyo kainin ni mommy yung mangga at singkamas ninyo. Sabi ko. Kinuha ko ang bag niya sa bodyguard niya. At pumasok kami sa loob ng office ko. At habang kumakain kami, inaayos si Juliana ang schedule ko for next week. Kaya sinusubuan ko siya. May mag-overlap sa schedule mo sa Wednesday, yung meeting mo with the finance, and yung inspection mo sa hotel sa Ayala. Even can do this inspection. I'll attend the meeting. Hindi pwede. As per Alexa, may isang meeting si Evan sa umaga, and he will inspect sa mall after the meeting niya, and he will take a half day off kasi may check-up si Ina noon. What some other time I have on Wednesday do the inspection? After lunch, mafi-free up ka naman for 4 hours bago yung meeting mo with Mr. Flores regarding the contract renewal na re-request niya. Cancel the meeting with Mr. Flores. Baka naman isipin niya, pinapangunahan ka ng legal department sa pagre-reject ng proposal niya. Cancel the meeting. I will talk to him on the phone mamaya, tapos call Adrian and Mark Mr. Flores. Proposal as rejected, then shred it. Noted. Sabi niya at nagtuloy sa pagkain. Mommy, Daddy, I need help. Saan po? Kasi sa Friday po may program sa school, tapos sinali ako ni teacher sa debate. She forced you? Hindi po, gusto ko rin eh. Kasi parang ayaw ko na, kasi nahiya ako eh. Paano pag nabulol ako? Paano pag pinagtawa na nila ako? No anak, manonood kami ni Daddy. We will support you po. Ang galing-galing mo eh.
What's the debate about? Tanong ko habang mag-ina na silang sinusubuan ko. Kapag kasi nagkukwentuhan silang mag-ina, aba, bibitawan talagang kutsara tinidoro nila, leaving me no choice but to feed them. I love it though. Ito po, she said and showed us her notebook. Will computers replace the teachers in the future? Just the topic itself, you will have idea na eh. What kind of help do you need? Sabi po kasi ni teacher, we should research about the topic para daw po mas maintindihan namin, tas may defend yung magiging sagot namin po. Alright, mommy and daddy will help you. We will do this on the weekends para may enough time tayo, okay princess? Yehey! She said happily and hugged us. Finish your food na, then we will do your homeworks later after you and mommy eat your mangga and singkamas. Nagtuloy kami sa pagkain at sinunggaban agad nila yung mangga at singkamas nila after we eat our lunch. Ako naman, may ito na lang ng isang meeting. Juliana's POV. Despite my pregnancy, I am still working. Pinapag-leave nga ako ni na Maxwell but I want to work kasi kaya ko pa naman. Mag-leave lang ako kapag nasa 8 months ng tiyan ko. Saka hindi ako napapagod sa work ko kasi nakalalay si Alexa sa akin. 5 months ng tiyan ko at di na office attires ang sinusuot ko dahil di naman nakakasya sa akin ng mga damit ko. Bililhan ako ni Maxwell ang sandamukal na maxi dresses para daw may maisuot ako kapag aalis kami or kahit pamasok. Yung mga sleeveless ko naman na maxi dress, pinapartneran ko ng cardigan para hindi ako lamigin. May iba na may mga manggas. May iba pa na long sleeves pero hindi naman uncomfortable yung sleeves noon. Yung mga flowy dresses lang naman. Nagugutom ako. Bigla akong sabi habang tahimik kami nagtatrabaho ni Alexa dito sa table namin na magkadikit na naman. Buntis, kakakain lang natin ng lunch ah. Alam ko eh, nagugutom talaga ako. Paano kami magkakajawa ni Rose? Sa'yo ata kami tataba eh. Ano bang gusto mong kainin? Gusto ko ng kape. Namimiss ko ng magkape. Sabi ko at gumuso. Buntis, mahal na mahal ko pang buhay ko. Baka sunod na dala mo sa akin eh, sa puntod ko na dahil pinatay na ako ni Sir Maxwell kapag pinainom kita ng kape. Dami mo namang sinabi. Just stating the facts, girl. Papatayin talaga ako ni Sir Maxwell baka paglamayan niyo na ako ng maaga. Kalma self, bawal ka sa kape. Pagkapanganak mo at saka ka magkakape kahit gawin mo pang tubig. Nag-isip ako ng mga gusto namin kainin ni baby nang may biglang bright idea ang pumasok sa utak ko. Apple na may suka. Agad akong tumawag kay kuya. Siya lang kasi ang may alam kung nasa bahay ngayon. Kasi si Francine Christmas break na niya pero nandun siya sa bahay ng mga Monteverde. Hiniram nila siya at 1 week na siya doon. Na-enjoy naman niya kasi binilhan sila ni mommy ng aso. Kaya hindi na nangungulit ang mga maids sa tawagan pa kami. Problema mo? Si kuya. Busy ka? Not really. Pupunta akong shop. Bakit? Nagugutom ako eh. O tapos, ano namang kinalaman ko sa gutom mo? Gusto mo cupcakes? Dalan kita dyan? I want apple na may suka. Bumili kami ni Maxwell ng apple kahapon. Meron dyan sa ref. Ayoko istorbayin si Maxwell kasi nasa importanting meeting siya eh. Sige, dalhan kita dyan. Hintayin mo na lang. Ayun! Thank you kuya ha. You the best. Pinatay ko ang tawag at nagtrabaho habang hinihintay yung apple with suka na nirequest ko kay kuya. Napalingin kami nang tumunog ang elevator at literal, nangunot ang noo ko sa nakita kong bumaba ng elevator. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Asar ko pang tanong. Buntis, kalma lang. Pagpapakalma ni Alexa sa akin. Nasa harapan lang naman namin si Jason at naka-business attire siya. I have an appointment with Mr. Monteverde. The CEO or the vice? CEO. Talagang pinapunta ni Maxwell itong animal na ito dito? Makita mo lang talaga, Monteverde, sa guest room ka matutulog, isa ka ring animal ka. Maxwell is in an important meeting. Bulmari ka na lang after 10 years. Secretary should not be talking to guests like that, diba? Tsaka shouldn't you be calling him sir? Sasagot sana si Alexa nang may magsalita. Why the shit should my sister-in-law call my brother sir in our own company? Well, our secretaries are authorized to speak like that, lalo na sa mga walang kwentong bisita. And Juliana can do and say whatever she wants. Baka ikaw pang palayasin ng kapatid ko dito kapag nakita niya kung paano maitrato ang asawa niya. Nakapamulsa ang naglalakad papunta sa direksyon namin si Evan habang sinasabi ang mga salitang iyon. Know your place here, asshole. I can call the guards to drag you out of here. Dinadungisan mo ang kumpanya namin sa pagtapak mo dito. Bakit pa ba siya nandito? Tsaka ang baho mo? Nakita ko mga mukha nila Alexa at Evan na gustong matawa sa sinabi ko. Matagal pa ba, Maxwell? Nasusuka ako sa amoy ng animal na to eh. Pag mamaktol ko.
Lumayo-layo ka nga. Umaalingaso yung baho mo, gago. Sabi ni Evan sa kanya, sinipa si Jason, tsaka lumabas si Maxwell. Napaupo siya sa sahig. What the shit is happening here? Masungit niyang tanong. Nagmamadali ako maglakad papunta sa kanya at yumakap sa kanya, tsaka ang inudgod ang mukha ko sa dibdib niya, tsaka inamoy ang pabango niyang nakaka-relax. Baho-baho niya? Nasusuka na naman ako. Bakit ba nandito ang animal na yan? Pagsusungit ko sa kanya kahit nakayakap naman ako sa kanya. Nababahuan nga si Juliana eh. Ayaw naman lumayo ng gago, kaya ako na mismo ang naglayo sa kanya. Di ko naman akalain na ang lampa naman pala nito. Dinig kong sabi pa ni Evan, did he say or do something bad to you? Sinaktan ka ba niya? Tell me, baby, are you and the baby okay? Okay lang kami. Ang baho-baho lang niya eh. Bakit pa ba siya nandito? I also don't know. Sabi niya may appointment siya sa'yo. I don't remember him setting up an appointment with me. Tsaka yung mga schedules ko. Wala ang pangalan ng animal na yan doon. Tatawag ako sa reception kung paano nakalusot yan, sabi ko. Let's just deal with him para matapos na, okay? Ang baho nga niya, Maxwell. Pag mumaktol ko, binadyak pa ang isang paa ko. Okay, chill. Do not stomp your feet, baka mapano si baby. Sabi niya habang hinahagod ang likod ko. Naglakad siya ng kaunti para makalapit sa gagong yon, habang nakayakap pa rin ako sa kanya at inaamoy ang pabango niya. Well, you see, my wife suddenly feels bad because of your perfume. Bumalik ka na lang sa sunod na walang pabango dahil hindi kita kakausapin hanggat nababahuan ng asawa ko sa pabango mo. If you don't leave, mapipilitan kaming magpatawad ng guards just to drag you out of here. I want you to out of this building before our dot. As if on cue, tumunog ulit ang elevator at napalingon kami ng Mommy! Daddy! Excited na tumatakbo si Francine papunta sa amin. Kasama niya ang yaya dala-dala ang aso niya. Anong ginagawa niya rito? Mom called. Inihatid nila siya dito kasi may importante silang pupuntahan ni Dad. Mommy, are you okay? Nag-aalala siyang tumingin sa akin habang nakayakap na rin siya kay Maxwell. Dumako ang tingin niya kay Jason na nakatayo lang di kalayuan sa amin. Friend mo po siya, tito? Ito? Walang gustong maging kaibigan to. Sino siya, Daddy? Ka-business partner mo po? Nope, he is here for a favor. Pinapaalis na namin kasi hindi gusto ni Mommy yung pabango niya. Go to Daddy's office muna, princess. Sasama ko po si Cupcake or iiwan ko siya dito. You can bring Cupcake inside. Just watch the TV, okay? Opo. Mommy, are you sure you're okay? Yeah, okay lang si Mommy po. Sige, anak. Punta ka na sa office ni Daddy. Huwag kayong magkakalat ni Cupcake dun, ha? I will guide her inside po. Sabi ni Alex at sinaman si Francine pumasok sa office ni Maxwell. Umalis ka ng gago ka bago pa pulis ang humila sa'yo palabas ng kumpanya namin. Siya, huwag mong itutuloy, please. Wala kang anak dito. Anak ko siya. Anak namin siya ni Maxwell. She is a Monteverde. At wala ka ni isang karapatang tawagin ang anak ko na anak mo. Dahil sa lahat ng tao, ikaw ang pinakawalang kwenta. Why my daughter did not know you? Wala kang karapatang makilala ng anak ko. So please leave and never come back. At galing mismo sa bibig ng anak ko na ayaw niyang makilala ang daddy niya dahil alam niya kung paano ko nahirapan dahil sa kagaguhan mo. Guards are on their way. Pagpahingahin mo muna sa Juliana, ako nang bahala sa gagong to. Pumasok kami ni Maxwell sa opisina niya at nakita nanonood si Francine habang nakahiga sa sofa, yakap si Cupcake, yung aso niya. Yes, Francine is legally a Monteverde now. Nalakad na lahat ng papeles niya para maging legal na anak din siya ni Maxwell, even in her birth certificate. Monteverde na ang apelido niya at pinadagdag si Maxwell as his dad. So legally speaking, si Maxwell ang ama niya sa birth certificate and all her papers, even passport. Monteverde na ang apelido niya. She is now Francine M. Monteverde. Who brought you here, princess? Si Lola po at saka si Lolo kasi may pupuntahan daw sila pero susunduin din daw po nila ako. Behave ka ba doon? Baka naman nangulit ka masyado kina Lolo at Lola, ha? Hindi po, mommy. Promise. Tapos nilulungan ko pa si Lola na magdilig ng halaman niya. Pag gusto ni Lola magluto ako yung assistant niya. Very good naman ang baby ko. Sabi ko at ginitian siya. Yung plano naming magpasko sa Paris hindi na matutuloy. Kasi nga buntis ako at pinagbawalang bumiyahe kasi sensitive ang pagbubuntis ko. Do you wanna come with me to the mall? I will do an expense show today. Yes, please. Sabi ko at gumuso. Alright, ayusin ko lang ang gamit natin. Pretty princess, fix yourself. Pupunta tayo ng mall. Mag-i-inspect si daddy sa mall. Yay!
Inayos ni Maxwell ang gamit naming dalawa. Kinarga naman ang gaya niya yung aso ni Francine at umalis na kami. Maxwell's POV. I'm here in my meeting. After this, I will immediately go home sa mag-iin ako. Juliana already stopped working kasi kabuwanan na niya. Ayaw pa sana niyang tumigil hanggat di niya due date. Pakatigas ng ulo. Buti na lang tinulungan ako ng pamilya naming i-persuade siya. Alexa became Evan and its secretary. Dahil ayokong umanap na ibang sekretarya at baka wala na akong pamilyang uwian kapag nag-hire ako ng bago. Bago siya mag-leave, umiyak pa siya kasi mag-hire daw ako ng panibago. Tas baka daw isang araw di na ako umuwi sa kanila, which will never happen. I am amazed at how my moments minds work. Ang galing gumawa ng scenario sa utak, tapos sila lang din namang masasaktan. Tapos magagalit sa lalaki just because of what they thought might happen without even asking us. Diba? My phone started ringing habang nasa meeting ako. Excuse me? I said at sinagot ang tawag. Hello, Princess. Daddy's in a meeting. Daddy? Yes, Princess. Is there anything wrong? Papunta na po kami ng ospital. Mommy's in labor na daw po. Sinundo ako ni Tito. For a minute, biglang tumigil mag-function ang utak ko. What? Mommy's in labor? Opo, Daddy. Punta ka na. Mommy needs you. On my way. Pinatay ko agad ang tawag at dalidaling tumayo. Cancel all my appointments. My wife's about to give birth. Sabi ko at nagbadaling umalis. Dali-dali akong sumakay ng sasakyan ko pagkarating ko ng parking lot, pinarurot papunta sa ospital. Where's Juliana? Kumalma ka muna bago ka pumasok. Nandun ang Tita Emily at mommy mo. Inaalalayan si Juliana. Kumalma ka muna bro. Sinabihan kami na Juliana, pakalmahin ka muna bago ka papasukin sa loob. Sabi ni Levi. Daddy! Hey Princess, is mommy okay? Sabi ni mommy kanina masakit po. Daddy, mommy needs you po. Alright, I'll go to mommy. You stay with Lolo and Tito Levi, okay? Opo, Daddy. I'm calm. Sabi ko at pumasok na sa loob. Tinanggal ko ang coat ko at tie. Kinuha yun ni Francine sa akin. Hey, baby. I greeted her habang naglalakad-lakad siya. Maiwan muna namin kayo, Maxwell. Alalayan mo sa Juliana maglakad-lakad. Sabi ni Tita, kaya tumayo ako. I reached for her hand at inalayan siya magsimula ulit na maglakad-lakad. How are you feeling? Masakit sobra. Are you mad at me? Hindi, bakit naman ako magagalit sa'yo? Cause you're hurting because of me. This is nothing compared to the feeling we will feel kapag lumabas ng baby natin. Kinusto natin to pareho and I love you. I love our family. I love you the most and I love you, our family too, baby. I said and kissed the top of her head. I am wiping her sweat occasionally while she is walking. She will stop and rewince because of the excruciating pain. But she will walk again calmly like she's not feeling a contraction. Are you sure you're okay? You can let out the pain, baby. Akong kinakaban sa'yo eh. Umupo muna kami sa bed niya para na magpahinga. Hindi ako okay, babe. Masakit sobra. Pero lalong sasakit kung magsisisigaw ako dito. Imbes yung tiyan ko lang masakit, dalagdag pa yung nilamunan ko. Tsaka this is not my first pregnancy. Mas masaya lang ako kasi nandito ka sa tabi ko, ang tatay ng anak ko. Of course, I will always be by your side. I said, after I give birth, that's to your request. Request? Gustong gusto mo tayong tumira sa bahay mo, diba? Let's do that. Are you sure? I am sure. Tapos may isa pa akong request. Anything, baby. What is it? Alam ko nakakahiya at sa edad ko rin, pero gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko may pagmalaki ako ng mga anak ko. Kapag tatanungin sila ako anong trabaho ko gusto, sasabihin ng mga anak ko. Flight attendant si mommy. Alright, I'm glad that you made up your mind. Isasuggest ko palang sana pagkapanganak mo eh, but then let's get married first, okay? You just brought that up now. Bakit? Because I am preparing. That's the safest thing to say. Don't worry, I handle it all. Maybe 3 or 4 months from now, let's get married. Kaya pala lagi kang late umuwi. Iisipin ko sana nang bababae ka eh. Kaso lagi kang umuwi kasama si Kuya Tito. I love you. Only you. I said and kissed her lips. I love you too, babe. When our doctor came in, she checked her dilation and told us that they will prepare the delivery room already. Nang ipasok siya sa delivery room, kabado ako nakaupo sa may waiting area kasamang pamilya namin. Lahat kami hindi mapakali. Bakit kasi ang higpit ng ospital na ito at bawal lang ako sa loob? Daddy, mommy and Callie will be fine, diba? Yes, princess. Let's just wait and pray, okay?
Nakayakap lang siya sa akin habang magkatabi kami nakaupo dito sa upuan sa waiting area. Juliana and I will be having another girl and her name will be Joanna Kalia M. Monteverde. We all looked at the door when we heard a loud baby cry. Kasunod ang paglabas ng doktor ni Juliana. Congratulations! Yan wife and baby and safe. We will clean both of them and will transfer your wife into the private room. Para ako nabunutan na napakalaking tinig sa dibdib nang sabihin ng doktor iyon. Parang dun pa lang ako nakinga ng maluwag. Nayakap ko na mahigpit si Francine dahil sa sobrang saya. They are safe now. Let's go to mommy's room. Yes, daddy. Pumunta kami sa room ni Julian at inayos namin ang mga beddings niya at yung ibang gamit para makapagpahinga siya ng maayos kapag dinala na siya dito. I helped the nurses na inipat sa Juliana sa bed niya. Tumulong lang ako kasi ayoko namang magmarunong na bubuhatin ng asawa ko. Baka lalo pang magkaroon ng komplikasyon. Babalik na lang kami mamaya. Mag-prepare kami ng food ninyo at dilinisin ang kwarto ninyo. We'll visit Evan and Fia and we'll inform them na nanganak na si Juliana. Babalik kami dito bukas ng daddy mo. Thanks mom, dad, tita, tito. Ikaw kulit, sasama ka sa amin pa uwi. Ayoko iwan si mommy. May school ka bukas. Isabay niya na lang pagbalik niyo mamaya. I'll talk to her within. Sabi ko, o sige, tawagan niyo kami agad kung may kailangan kayo na pwede naming madala. Yes, tita. Thank you so much. Umalis na sila at kami naman ni Francine nagbantay kay Juliana. Princess, you will go with them later, ha? Daddy, ayaw. Gusto ko bantayan si mommy. I know, princess, pero may school ka. Sige, ganito na lang. I will tell your driver, guards, and Yaya to bring you here after school. Would that be fine? Tapos susundin ka ni Tito Levy dito every night para makapasok ka sa school kinabukasan. Is it a deal? Promise? Opo, promise. Okay, deal. Sabi niya kaya napangiti ako. Princess, you know how much your daddy loves you, right? Opo, hindi naman po ako nagsiselos kay Joanna eh. At saka baby natin si Joanna kaya syempre mas aalagaan niya siya kaysa sa akin. Tsaka alagaan ko rin po siya. Tsaka ate na po ako eh, kaya ko na po sarili ko. Alam ko rin naman po na nandyan kayo ni mommy kapag kailan ko na po kayo. That's my girl. I love you. And thank you for being so understanding. I promise to give you equal amount of time, attention and especially love, okay? Alam ko po yon, daddy. Alam ko rin po na love mo ako kasi binigay mo po yung apelido mo sa akin kahit hindi pa po kayo kasal ni mommy para maging legal daddy kita. Sapat na po yon. Tsaka I love you too po. She said and hugged her. And kissed my cheeks. Our ate is such an amazing girl. You'll be the best ate in the whole world. And also, mommy plans to go back to studying na rin. We will support her on her dream goal, right? Talaga po? Magiging flight attendant na si mommy soon? Yes, and we'll be the proudest. Tapos sasakay tayo sa first ever flight ni mommy to show her that we support her, okay? Opo, alam na po ba ni mommy yung wedding na pinaplan natin? Yeah, I told mommy. Let's just wait for 3 to 4 months until mommy recovers. Tapos, we will get married na. Yehey! Ang saya-saya ko po. She said happily and hugged me again. I can't help but to smile wildly in happiness too. Juliana's POV. This is it. Today is the day I will officially be a Monteverde and Maxwell's wife. I'm looking at myself in the full-length mirror of my hotel room, wearing my wedding gown and tiara with my veil attached to it. When Maxwell asked me kung ano daw yung mga gusto kong idagdag sa details ng kasal namin, I've thought of something unusual na ginagawa sa kasal. Like the first talk of the family sa bride pero hindi kasali si Maxwell at Francine. They will wait for me sa altar at dun lang nila ako makikita kapag nasa harap na nila ako. I also want Joanna and Francine to have the same dress. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, one of the organizer knocked and informed me saan doon ang pamilya namin ni Maxwell sa my garden ng hotel. Inalalay nila ako bumaba at pupunta sa garden. Napapatingin yung ibang guest dito ng hotel dahil nga sa suot ko tapos binivideohan din ang videographer at photographer namin. Nang makatayo ako sa likod nila, inayos ng organizer yung buntot ng wedding gown ko at pinaharap sila sa akin. Holy shit! Oh my gosh! Natawa ako sa mga reaksyon nila at niyakap nila ako. Si tito at tita naman naiiyak kaya niyakap ko sila. Ang ganda-ganda mo anak, sabi ni tita. Tito naman eh, huwag niyo po ko paiyakin. Sorry na, ganda-ganda mo kasi eh. Naalala ko noon, sabi mo pa buong buhay mo, single mom ka na lang. Tapos tingnan mo ngayon, nasuot ka ng wedding gown at ikakasal na. Super saya ko sis. Super proud at super saya ko para sa'yo. Masa rin kaya sila mama at papa para sa akin?
That's for sure, anak. Kami nga naiiyak sa sobrang saya eh. Sana nga po, sabi ko at gumiti. Ang ganda-ganda mo, Juliana, sabi niya. Maganda ka rin naman nung kasal mo ah. Naingit nga ako sa'yo nun eh. Sus, pareho na lang tayo, baka dito pa tayo mag-away eh, sabi niya at tumawa kami. Pakiramdam ko, hihimatay ng groom ko kapag nakita ka, sabi ni Dad. Grabe kayo kay Maxwell, hindi yun. Naniniwala ko hindi himatayin yun, sabi ko at tagtawanan kami. Anyway, here is my wedding gift for you. Kasi kayo ni Fia ang magmamana ng accessories ko. Dahil baka'y pagbebenta ng dalawang bugok ang mga lahas ko, sabi ni Mom at nilagay ang kwintas na pinapuno ng diamante. Ang bigat sa liig. It's easier dress. Thank you, Mom, sabi ko at nayakap siya. Hindi rin katagalan pumunta na kami ng simbahan. Inalalayan ako ni na Rose at Alexa at inayos ang dress ko na makatayo ko sa may labas ng simbahan. Ang pretty mo, para kang dinanganak 4 months ago. Grabe kayo. Thank you for being my best friends. Kayo yung una nakaalam na single mom ako and yet you never judge me. Siyempre, ganda-ganda kaya ng anak mo. Tsaka we're all adults to be bitchy and mean girls, no? Tapos na tayo sa era na yan. Shit pa rin tayo. Pero sa mga taong di-deserving ang kabaitan natin lang, sabi ni Rose. Iniwan nila ako mag-isa dito at naghintay na lamang ng pagbukas ng pinto. Nang marinig kong kantang napili ko as our wedding song, panigurado akong si Luis ang tumutugtog ng violin, tapos si Fia naman ang sa piano. Si Luis, pamangkin ni na Maxwell yon, 20 years old at nag-aaral sa France. Umuwi lang dito para talaga sa kasal namin. Unti-unting bumukas ang pinto ng simbahan at nakarinig ako ng pagsinghap from our guest. Si Maxwell nakatingin lang sa altar dahil yun ang request ko. Nagsimula ako maglakad sa isang mahabang aisle na ito at nakita ko lumingon si Francine sa akin. Napa-o ang bibig niya na makita ko. Tumingala sa daddy niya at gumiti na napakalapad. Yes, I want Maxwell to wait for me at the altar with Francine, kaya magkatabi sila. Si Joanna naman buhat-buhat na mom habang pinapadede siya. Mix siya ng formulated milk at breast milk. Nung makarating ako sa dulo ng aisle, tinapik ko si Maxwell. Hi! I greeted with a wide smile. Holy moly, you're extravagantly gorgeous, baby. Oh my God, fudge! I'm so lucky! Sabi niyang parang nanalo sa loto. Mommy, you're so pretty! Manghang-mangha silang nakatingin sa akin habang nakangiti ako sa kanilang dalawa. So are you. Ang ganda-ganda ng baby ko. Kasi ikaw, mommy ko. Shall we, gorgeous? Binigay ko kay Rose yung bouquet ko at pumunta kami sa altar. Tsaka nagsimula ang kasal. All throughout the ceremony, hindi naghiwalay ang kamay namin ni Maxwell. Our hands are locked with each other and he keeps on looking at me. Nakala mo first time niya ako nakita. Babe, hindi ko alam ang sasabihin ko kasi lagi naman ako nagpapasalamat sa iyo sa pagdating mo sa buhay ko. Sa buhay namin. Juliana, before she met Maxwell, was a single mom. Was judged by many because of being a single mom and a teenage mom. Has a world revolving around her daughter. And even though of being a single mom forever, since I had Francine, wala nang sumeryoso sa akin. I was always called a whore for being a single mom and being a mom at the age of 17. I told myself to just focus on my daughter and never seen myself being this in love. Being accepted, being rejected, respected, loved, and being in a wedding. Saying my vows and I do. But, Juliana, after she met Maxwell, it was heaven. You made me the luckiest, most blessed, and happiest girl in the whole world. Akala ko noon the happiest I can be was when I gave birth to Francine, but no, it was one of the happiest, but the top one for me was when you who wholeheartedly accept my daughter and make her your own. For a single mom like me, that's the most priceless thing to experience, and I've got to experience that you made me experience that. Seeing my lovely daughter so high in happiness because you accepted her and because you gave her the love, attention, and everything a father should give his daughter. I was the happiest seeing my daughter being loved by you, kahit hindi siya sa'yo, but the best feeling for me is when you proposed to me and you also proposed to my daughter to be her daddy. I never thought those things will be possible and will happen to me. Yun yung pinakamasaya para sa akin kasi pinaramdam mo sa anak ko na hindi lang ako yung gusto mo, kundi pati siya. And for a mother, that's priceless. You made yourself an exception. You always make yourself my only exception. And in front of everyone, I only have 3 vows to say to you. First, I vow to love you for the rest of my life, to take care of you and to be everything you need in every lifetime. Second, I vow to always choose you, to always choose to marry you in every single chance I get, in every lifetime.
Thank you for accepting me and my daughter, and for making me a mom of two, and for always staying with us, for being everything we need. Third, I vow to always need you and be everything I and our daughter needs. You'll always be our exception, babe. I love you so much. He wiped my tears. Naluluha na rin siya. And he kissed my forehead. The ceremony continued until the priest to facilitate the ceremony announced us as husband and wife. I love you so much. You are officially mine. Wala na kayong kawala. Have no plan of escaping. I love you so much, hubby. Fudge, I love hearing you say that. He said and kissed me passionately on my lips. Nagkaroon lang ng picture taking with our family and friends and with the other guests. And syempre, our first ever family picture. Bago kami nag-proceed sa reception, nagkaroon lang ng mga konting performances from our friends and relatives. Pinagpalit na rin ako ni Maxwell ng silk long gown at nilugay na lang ang buhok ko at yung stiletto ko. Natigil ang program dahil sa pag-iyak na Joanna na hawak ni tita. Ay, sorry po, sabi ng host at nagtawanan lahat. Get Joanna and Francine. Lagay ka ng isang upuan dito for Francine. Request ko kay Maxwell. He did what I requested him to do at kinuha ang mga anak namin. Ay, gusto lang pala kay mommy at daddy, sabi ni Maxwell nang tumahan na sa pag-iyak si Joanna. Mabilis nang din natapos ang reception, kaya naiwan kami dito sa reception ng kasal namin. Kaming apat na lang. Yung venue namin is parang barn type na reception, para cozy at hindi naman din sobrang sosyal. While Maxwell is carrying Joanna, nagsisaway kami dito sa may gitnang platform. Kaming apat nagsasayaw, and it's the best feeling in the world to have a slow private dance with my husband and our daughters. My heart is so happy. Juliana's POV. It's been a year since I graduated in college and started training to be a flight attendant. Francine is already 16 years old and already graduated in high school. Na-enroll na rin namin siya sa school na pagmamayari ng mga Monteverde for college, and she will take medicine kasi gusto raw niyang maging doktor. While our Joanna is already 5 years old at nasa preschool na. Akala namin mahirapan mag-adjust si Francine noon kasi Francine and Joanna have 11 years age gap, but no. Francine became the bestest big sister to Joanna and they are each other's best friends. Natawa pa ako dahil after ng kasal namin ni Maxwell, as in kinabukasan noon, we flew to Barcelona to have our honeymoon, but became a family vacation kasi we have two girls with us at doon sila nagkaroon ng kontrata. Si Francine at Maxwell, it's a written contract. Since kasal na daw kami at officially, daddy na daw talaga siya ni Francine. Nagkaroon sila ng kasulatan. Ano kasulat sa papel? Francine M. Monteverde will not have a boyfriend until she finished college and they both signed it. Naka-frame yun at nakasabit sa bahay namin para daw laging matandaan ni Francine ang kasunduan nilang mag-ama. Ganon siya ka-paranoid sa pagdadalaga ni Francine. Daddy, tanggalin mo na kasi yung deal na yan. I know naman na eh. No, young lady. Hindi ko yan tatanggalin hanggat hindi ka pa nakaka-graduate ng college. The only time that frame will be out of there is when you graduate in college. May 4 years ka pa, anak. Araw-araw nagbabangayan yung dalawa dahil sa nakasabit na yan. Mommy, you signed it, ate. Bakit kasi pumirma ka? I was 11 when we had that deal and daddy looked at me like I have no choice but to sign it. Dad naman eh. Stop wasting your energy kasi. That will stay until you graduate in college. Paalis na ako dahil I will finally have my first international fight going to Korea. Inatid ako ni Maxwell sa headquarters namin. I'll miss you. You won't. You'll deal with it too mini me kaya hindi mo ako mamimiss. Yun na nga eh. Kaya nga mamimiss kita. I will deal with their grumpiness and brattiness alone for how many days? Sabi pa niya. Kaya mo yan, babe. I will cheer for you. Really helpful, baby, he sarcastically said. Sige, papasok na ako. I love you and thank you for always supporting me. Of course, and I love you the most, he said and kissed my lips. Pumasok na ako sa loob at nagbe-briefing na sila. Everyone greeted me and welcomed me sa first flight ko, and they made me feel the warm welcome at nakalalay sila sa akin. Juliana, single ka rin ba? Married with two gorgeous girls, I answered. Hala, totoo? Eh, mukhang mas bata ka pa sa akin eh. Yes, that's true. Married na ako. Here's my family. Sabi ko at pinakita ang picture na mag-aama ko sa phone ko. Yung picture namin, nung birthday ni Maxwell. Nung nagdagat kami. Ha? Wala kayong panama. Ang pogi ng asawa at ang gaganda ng anak. Magandang lahi. Sana all.
Nang makarating kami sa airport, our heels clicking on the tile floor, everyone looking at our direction as we made our way to the migration and proceed on the plane. Ang sarap sa feeling. Dati lang naingit ako sa mga flight attendant na nasa airport. Ngayon, isa na ako sa mga pinagtitingin ng flight cabin crew. Tuwing lumalakad kami sa airport, na mag-start mag-boarding, nagulat ako na makita ang pamilya namin. Pumasok ng eroplano. Hi, Mommy! Malapad ng ngiti akong binati ni Francine. Inirapan kong ama nila dahil alam kong siya na naman ang may pakana nito. Kaya pala hindi nagpumilit sa mama sa Joanna eh, nung ihatid ako ng daddy niya. Ito pala ang plano nila. Halos silang nag-occupy ng business class. Kasama pa kasi sila mom, dad, Evan, Fia, anak nilang si Elliot, si tita, tito, ate Diana, kuya Calvin at si kuya. Medyo gumaan din naman talaga ang pakiramdam ko na makita sila kasi kinabahan talaga ako kanina eh. Si Maxwell nag-hire ng secretary na mag-aaral ako pero lalaki yung hinar niya. Takot lang niyang walang mauwian kapag nag-hire siya ng babaeng secretary. Uy, yun yung anak mo? Oo, si Francine yung panganay namin. Ang ganda, Mars. Parang model yung anak mo tapos ang tangkad. Ilang taon? 16, college na sa pasukan. Anong course? Medicine, future doctor namin yan. Gusto raw niya maging doktor. Wow, sana all. Ang ganda ng lahi niyo, Mars. Chinek namin ang bawat pasahero bago mag-start na umandar ang eroplano. You're comfortable po? Tanong ko kay Joanna. Yes, Mommy. You're so pretty, Mommy. So are you and Ate po. Behave ka kay Ate at Daddy po, ha? Mag-work si Mommy. I promise. She said cutely and did the promise gesture. Very good. Ate, huwag mong tutulugan sa Joanna, ha? Yes, Mom. Promise. Bumalik ako sa post at naganda na para sa demo namin ng safety precautions. Makikilagay po. Sabi ko na ibaba ako ang table sa peso ni Joanna at nakangiti lang sila ni Francine while I'm demonstrating. Ang ama naman nila walang ibang ginawa kundi videohan ako the whole demonstration. The sexiest flight attendant indeed. Sabi niya pa sa akin, "Heh, manahimik ka nga?" Sabi ko at tinalikuran siya. Cabin crew, prepare for takeoff. Sabi ng kapitan kaya nag-seatbelt na kami. Nakasilip ako kay Joanna since nasa unahan lang naman sila ng business class at tinitingnan baka kasi matakot siya sa pag-takeoff. But I saw her and her ate talking about stuff na hindi na malayang nag-takeoff na pala. May mga tinuturong button yung daddy nila sa itaas at kinakausap nila si Joanna para ma-distract sa pag-takeoff ng eroplano. Are you scared? I mouthed nang lumingon siya sa akin. Umiling siya at gumiti kaya napangiti din ako. I love the fact that Francine never gets jealous of her baby sister. Kahit ang atensyon namin mostly na kay Joanna kasi nga bata siya. But Francine never gets jealous of her. Kung paano namin bigyan ng atensyon, pagmamahal, at oras sa Joanna, ganun din siya sa kapatid niya. Mas spoiled si Joanna sa ate niya kaysa sa amin. Mas close silang dalawa. Kaya okay lang kay Joanna na wala kami basta nandyan ang ate niya. Okay lang kay Joanna kahit di namin siya makamusta. Kapag busy kami basta wag lang ang ate niya. Her day is not complete kapag hindi tumatawag ang ate niya kapag nasa school ito. Magtatampo siya sa ate niya. Mabilis lang ang naging biyahe to Korea at doon din pala nag-check-in sa same hotel ko sa nag-check-in ang cabin crew. Nasa ibang floor nga lang sila. Wait lang, sisilipin ko lang ang mag-aama ko, sabi ko. Go lang! Gusto mo girl, doon ka na mag-rest sa kanila para hindi ka paruot pa rito. Sige, sige, salamat. Agad akong pumunta ng floor ng suite ay na-occupy na mag-aama ko at nag-doorbell ako. Hey, gorgeous! Bati sa akin ni Maxwell. Nasa nung dalawa? Tanong ko nung kunin niya ang suitcase ko sa akin. Nakatulog pagkatapos magbabad sa bathtub. I let them, baka napagod sa biyahe eh. I checked on my two girls and they are sleeping na nga. Kaya dumiretso na ako sa maging kwarto namin mag-asawa. You are so amazing earlier, baby. I am so proud of my flight attendant wife. You look so gorgeous doing what you want to do, achieving your goals and being the best in it. He said habang nakayakap sa akin at ako naman pinaupo agad sa lap niya. Di ko naman ma-achieve yon kung di niyo ako sinuportahan eh. You're always the proudest and I'm so lucky kasi ikaw ang asawa ko. I love you so much, Abby. Sabi ko at yumaka pabalik sa kanya. Totoo yon. Many times gusto ko nang sumuko dahil ang hirap maging estudyante at maging ina at asawa. Pero yung support ang pinakita nilang mag-aama sa akin, lalo nang dumanas ako ng PPD, grabe. Alalayon ako ni Francine at Maxwell. Grabe yung pag-iintindi nila sa akin.
kaya kung bakit ako nandito, dahil yun sa mag-aama ko na naging motivation at inspirasyon ko para piliti makapagtapos at ngayon natupad ko na yung pangarap ko maging flight attendant. They're always making me the happiest and I'm so lucky to have them, to have him. 5 years on marriage and still have the same effect on me and he's still the best husband in the world. I am really lucky. Napag-desisyonan namin na doon matulog sa kwarto ng anak namin. Kaya dahan-dahan kaming tumabi sa kanila. And Francine immediately turned to me at yumakap sa akin. I am so proud of you, mommy. Thank you, ate. Bulong ko pabalik at hinalikan ng noon niya. Natulog kami magkakatabi at may mangiti sa labi ko. Monteverde, Francine, Mendez, magna cum laude. Nagkagulatan kami ni Maxwell nung i-announce si Francine as magna cum laude. What? Surprise! Francine said with a wide smile. You cunning lady. So proud of our doctor. Maxwell said and pinched Francine's cheeks. Mommy, later ka na umiyak. She said as she wipes my tears. Lumakad kami papunta sa gitna ng stage para ilagay ang medal niya sa kanya at tanggapin niyang diploma niya. Today is her graduation and she graduated as magna cum laude and I am so proud. After nito mag-med school na siya. So proud of my eldest niece, sabi ni Evan. Nang ibigay ang diploma ni Francine, thank you, tito. Instead of Maxwell, si Evan ang humalili sa kanya kasi nga we need to be there for Francine dahil graduation niya ngayon. Hindi pumayag si Maxwell maging guest speaker. In a line, kaming bumaba ni Maxwell sa stage after kaming pitsuran at niyakap ko pa si Francine. I am so proud of you, ate. Super proud si mommy sa'yo ever since. Hindi ko na mapigilan na maging emosyonal dahil doon. Mommy, ikaw po yung inspiration ko. I wanted to be like mommy. You've been my idol ever since kaisip ako. And this, my medal, my diploma, it's all for you. I won't be graduating if pinalaglag mo ko. Kasi thank you, my super mommy. Francine said na lalo nakapagpaluha sa akin. I love you, our doctor ate. I love you the most, mommy, ever since. Pinakalma ko ng asawa ko at nakinig na lang kami nang tawagin si Francine to have her speech. My fellow graduates, congratulations to us. We surpassed another hell. She started, kaya natawa kami. Admit it or not, college is one of the hell we need to surpass to be on another level. Especially my fellow future doctors. This isn't the end. We still need 6 years to study and that's hellish, right? But also, admit it or not, college is the most memorable experience for us. We met friends, I mean, not just any kind of friends, but friends that we have while surpassing this hell. Theses, projects, exams, and all those sleepless nights, we have our friends. I'm not a friendly type, I mean, I was, but growing up and understanding life as a mature woman, I started to not be friendly to everybody, but I have lots of best friends. My mom, my dad, and my baby sister, my uncles, my aunts, and my grandparents, they are the bestest of friends I will forever treasure. I have friends in schools, but limited. Only 2, I think, but I survive because I have my best friends with me. My parents being with me on my sleepless nights, helping me with my thesis, experiments, and even crying with me whenever I cry because of how difficult my core is. So today is not about us, but about our parents. For me, it's about my mommy. My super mommy that always supports me since I was a kid up until now. My mom that my friends mistaken that's my big sister because she's so pretty. I am dedicating my title and my diploma to you, mom. If not because of you and of course, daddy and Joanna, I won't be here saying my graduation speech. Thank you for being the best mommy and teacher to me and Joanna. You're the most amazing mommy, teacher, and best friend I have in my whole life. So parents, especially my parents, thank you for being on my side. For my daddy, for being my shoulder to cry on because you guys always see me crying in my room. Because of this hell, that's why you and mommy decided to stay with me on my sleepless nights. To make sure I won't cry and always cheer me up. You guys motivated me to be this woman standing in front of everyone. I love you so much, I won't be here if it's not because of you. So thank you so much. And in behalf of my fellow graduates, I would like to thank every parents and guardians that are here today. Witnessing us as we surpass this challenge called college courageously. My fellow graduates, I am so proud of each and every one of us. Congratulations to us. Cheers to another challenge after this. Oh, iiyak ka na naman. I'm just so proud. Ako rin, babe. I am proud of our eldest. Mommy, daddy, ang galing-galing ni ate.
Joanna said while jumping. She's already in grade 5 sa pasukan. Ate rin niya ang tutor niya kaya top 1 din siya ever since grade 1 siya. Really, you should say that to ate. She will be very happy, anak. I will, she said happily. After grad graduation, sinilubong kami ng pamilya namin sa labas para dumiretso sa celebration ni Francine. Cheers to our magna cum laude, sabi ni kuya at tinaas ang baso niya na may wine. Nandito kami sa isang restaurant na ino-occupy namin ng isang VIP room. Thank you, tito. I have a feeling na mas malakas na iyak ang dadatan niyo kapag nag-start siya ng med school. Is it very scary? Tanong ni Francine kay Fia. Sabi ng pinsan ko, oo daw. Ihanda niyo ng basin sa kwarto ni Francine. Tita, don't we like that, Diyos ko? Makita niyo lang kung gaano kamaga ang mata niyang gabi-gabi kasi umiiyak habang nagtatype sa laptop, sabi ko. What was that again, ate? Why did I choose this course? Gusto ko na lang maging pasyente. Panggagaya ni Maxwell sa anak niya. Mommy, si daddy, oh. That's true, ate. I even saw you in the living room. You were answering an exam while crying kaya. Gusto mo, hindi na kita tulungan sa homeworks mo. You're the best ate in the whole world. Takot lang na Joanna sa ate niya. That's fine, apo. Kita mo, worth it lahat ng iniyak mo, diba? You're the prettiest and smartest magna cum laude and you'll be the best doctor. Tapos kapag nag-doktor ka na, ate, ikaw na magiging doktor namin ni Joanna, sabi ni Elliot. Anak nila Evan at Fia, I am just looking at how happy Francine is. I have never seen her this happy while looking at her extended family. Nung bata siya, alam ko masaya siya tuwing kasama ako. But I know na inggit siya tuwing makikita kami ng buong pamilya sa mall. Pero ngayon, look at how happy she is having a complete and extended family and everyone being so happy because of her existence. After the celebration, binigay namin ng daddy ang gift namin sa kanya. Totoo po? You will let me travel alone? Yeah. Mommy and I thought of it a long time, like a month before your graduation. Why? You won't let me, you said hindi niyo ako papabayagan. Yeah, but you're a lady. And as a gift, you want to do some soul searching. Gusto mo magmuni-muni mag-isa. That's your chance, sabi ni Maxwell. We want you to have some peace for yourself after what you've been through in college. You deserve that, anak. Gusto namin na ma-enjoy mo yung sarili mo na wala kami. Just yourself. Having some alone time bago ka man lang pumasok sa med school. Tsaka may tiwala kami sa'yo ng daddy mo, okay? Thank you, mom. Thanks, dad. No worries. You deserve that. And we are so proud of you. When is this? Anytime. That's 1 week vacation trip to anywhere you like. You can use our private plane. Mas panatag kami. As much as I want to travel to other country, can I just go somewhere like a province here? Why is that? At least kapag na-miss ko kayo, it will be easy for me to go back here. Tsaka the only alone time I want is hiking, maybe? Are you sure? Anak, you wanna go to Venice, right? Yes, mom, but naisip ko, kapag pumunta ako dun mag-isa, I will feel lonely. Kasi mas nag-enjoy ako nakasama ko kayo eh. I am alive when I am with you, especially Joanna. Your decision, ate. Do you want us to go to Venice together or do you want to have a vacation for yourself only? I want a 1 week vacation by myself pero I will spend it in Tagaytay, our rest house there. Fine, that's your choice. Pero iahatid at susunduin ka namin. Hindi kita hayaan mag-drive mag-isa. Just tell us kung kailan ka namin iahatid doon. Yes, thank you, she said and hugged us. And also, tatanggalin ko na to ha, gaya na napagkasunduan natin. I can have a boyfriend na? Nagkatinginan kami mag-asawa dahil tinuran niya. Do you have someone? None, I mean, I was just asking, dad. I swear I only have you as my boyfriend, saka you'll know naman if I have someone eh. Yes, their dad is their first ever boyfriend. At kinasasaya namin yon. Na tuwing tatanungin sila if they have boyfriend, they will answer that their dad is their boyfriend. And he is their standard. Kaya panatag ako because having their dad as their standard means they will have a great person by their side someday. Parang gusto ko i-extend ng contract, mommy. No, dad. It says there until I finish college and I'm finished. Fine. But we want you to be with the right guy, not an asshole. Dahil hindi yan makakatapak sa kahit anong pagmamayari natin, including our malls. Understand, lady? Yes, dad. I understand, she said while smiling. You rest. Congratulations again, anak. Thanks, mom. Thanks, dad. Pumasok na rin kami sa kwarto namin at naghanda na para matulog. Why are you smiling, baby?
Wala lang. I'm just happy. Because? Dahil nakikita ko kung gaano kasaya si Francine sa pamilyang meron tayo. Nung bata pa siya, kahit niya sabihin, alam ko na inggit siya sa mga klase niya na buo yung pamilya. Then, Tito Pogi came and gave us a complete and happy family. The result? Seeing Francine so happy like never before. Sobrang saya ko kasi dito, dati ako lang pumaprotekta sa kanya, but now, she's enjoying your strict side. You're protecting her as much as I am protecting her. Even that silly contract of yours, doon ka napatunayan na pinapantayan mo yung pagpaprotekta ko sa kanya. At napatunayan ko yon na gagawin mong lahat para sa kanya. Sobrang saya ko kasi nakikita kong sobrang saya ni Francine. Dahil nandyan ka, and because she's a big sister. I love you. I love Francine, and I love Joanna. Mahal kita. Mahal na mahal. At katulad ng sinabi ko sa'yo noon pa, kasama ng pagmamahal ko sa'yo. Ang pagtanggap ko kung sino ka at kung ano ka, Francine is included in that. I love one person and luckily they are a package deal. I'm lucky kasi I have such amazing girls with me in my life. Kumpleto as a man, as a person and as a dad. Nung makilala ko si Francine, I have no plans to even marry. Marriage means no fun, but seeing her, gusto ko bigla maging tatay, maging ama. And I just did what my heart told me to do and I never regret any of it. I love you so much, you three. Bago pa maglapat ang labi namin, napalingon kami sa dahandang pagbukas ng pinto and we saw our two girls na nagtutulakan papasok sa kwarto namin. Bawal, sabi ng daddy niya. Dad, go back to your rooms, ladies. Mommy is mine alone tonight. Maybe not tonight. Daddy, please, they both said. Do not use that please tone to me. Come on here, he said at binigyan ng space ang dalawa sa gitna namin. You're always getting me in that please tone, huh? Daddy, stop. It tickles. Hindi magkamayaw na tawa ni Joshua habang kinikiliti ang daddy nila. They're both mommy's girls pero spoiled din sila sa daddy nila. You always get my alone time with mommy. We also want time with you and mommy. Isa ka pa ate, sabi ng daddy niya at kiliti na rin si Francine. Natatawa lang ako habang nagaharutan silang mag-aama dito sa kama. My life is complete. I cannot ask for more. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Juliana at Maxwell. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.